Dahil kinailangan ang pagtulog sa loob ng 5 taon, ang lalaki ay nagising lamang na siya ay naging huling pag-asa ng sangkatauhan. Dahil 75% ng mga lalaki sa Earth ay na-extinct, habang ang bilang ng mga kababaihan ay nananatili sa 5 bilyon. Upang matiyak ang pagpaparami ng sangkatauhan, ang gobyerno ay nagpadala ng maraming magagandang babae upang makipagtalik sa kanya. Mula noon, ang lalaki ay namuhay ng mahirap ngunit masayang harem na buhay. Ihayag natin ang kanyang kwento sa recap ngayong araw. Noong 2040, ang lalaking bida ng anime na ito, si Reito, ay naglakas loob para ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanyang pinakamamahal na si Elisa, at naging mag-couple ang dalawa. Sa kasamaang palad, ng maglaon, si Reito ay dumanas ng isang pambihirang sakit. Dahil hindi kayang gamutin ng teknolohiyang medikal sa panahong ito ang kanyang sakit, kailangang magpaalam si Reito kay Elisa at ilagay sa cryostasis hanggang sa mabuo ang lunas sa kanyang sakit. Pagkalipas ng 5 taon, nagising si Reito mula sa cryostasis device. Napapaligiran siya ng mga babaeng tauhan, nakakaibang nakita ni Reito. Isang batang babae na nagngangalang Mira ang nagsabi kay Reito kung ano ang nangyari noong siya ay nasa cryostasis. 4 na taon na ang nakalilipas, lumitaw sa mundo ang isang nakakatakot na virus na tinatawag na MK, at mga lalaki lamang ang maaaring mahawa ng MK virus. Kapag ang mga lalaki ay nahawaan ng MK virus, mabilis silang namamatay. Ang lahat ng iba pang mga lalaki sa mundo ay namatay bilang isang resulta. Dahil sa espesyal na karamdaman ni Reito, hindi sinasadyang nakakuha siya ng immunity sa MK virus at nakaligtas. Hindi makapaniwala si Reito sa sinabi ni Mira. Ngunit pagdating niya sa mga lansangan ng lungsod, wala siyang nakikitang mga lalaki. Nang makita ng mga babae si Reito, tuwang-tuwa silang lahat at gusto siyang hawakan. Pinigilan ng mga tauhan ni Mira ang mga babae. Pagkatapos ay sinabi ni Mira kay Reito na siya ay isang sekretarya na ipinadala ng gobyerno upang tulungan siya. Inutusan ng gobyerno si Mira na tulungan si Reito na makipagtalik sa pinakamaraming babae hanggat maaari upang ang mga tao ay patuloy na magparami. Sa oras na ito, ang mundo ay pinamumunuan ng isang pamahalaan na tinatawag na UW. Ang Japanese branch ng gobyerno ng UW ay nakahanap ng kabuuang 5 nakaligtas na lalaki. Ang mga lalaking ito ay may parehong bihirang sakit gaya ng kay Reito at inilagay sa cryostasis hanggang sa araw na ito. Ngayon, maaari nang mapagaling ang sakit. Bago si Reito, isang lalaking nagngangalang Kyoji ang unang nagising. Tinatanggap ni Kyoji ang payo ng gobyerno ng UW at nakipagtalik sa pinakamaraming babae hanggat maaari. Nang gabing iyon, biglang pumunta si Mira sa kwarto ni Reito at gusto niyang matulog kasama si Reito. Ngunit tinanggihan siya ni Reito dahil labis ang pagmamahal ni Reito kay Elisa. Ayaw niyang makipagtalik sa ibang babae maliban kay Elisa. Gayunpaman, matagal nang nawawala si Elisa at pansamantalang hindi na siya makikita ni Reito. Kinabukasan, dinala ni Mira si Reito para makilala ang mas magagandang babae at naisip niya na sa dinami-dami ng magagandang babae, siguradong may tipong gusto si Reito. Pero tinatanggihan pa rin ni Reito ang mga dilag. Sinabi ni Mira kay Reito na ang kanyang pagpili ay maaaring humantong sa pagkalipol ng sangkatauhan. Kailangang humiling si Reito kay Mira ng 1 buwan. Kung hindi niya mahanap si Elisa sa loob ng 1 buwan, tatanggapin niya ang payo ng gobyerno ng UW na makipagtalik sa ibang mga babae. Pumayag si Mira sa kahilingan ni Reito, ngunit nag-alok din siya ng kondisyon. Dahil kailangang tapusin ni Mira ang trabaho, kailangan pa niyang magpadala ng magagandang babae para akitin si Reito. Kailangang tiisin ni Reito ang patuloy na tukso sa buong buwan. Maya-maya pa, isang magandang babae ang pumasok sa banyo habang si Reito ay naliligo. Hiyang-hiya si Reito. Nang maglaon, nalaman ni Reito na ang kagandahang ito ay isang bodyguard na ipinadala sa kanya ng gobyerno ng UW. Bukod sa kanya, nagpadala ang gobyerno ng UW ng isa pang babae kay Reito bilang bodyguard. Ang batang babae ay isang mutant na may kapangyarihang madaling pumatay ng oso. Dinala sila ni Reito sa lugar kung saan nagtatrabaho si Elisa upang maghanap ng mga pahiwatig. Ang dating gawain ni Elisa ay pag-aralan ang MK virus, ngunit 1 taon na ang nakalipas, bigla siyang nawala. Si Reito, tulad ni Elisa, ay isang mananaliksik ng mga virus. Nagpa siya si Reito na kunin ang pananaliksik ni Elisa at subukang iligtas ang mundo sa ganitong paraan. Si Reito ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Mahiro. Nang makita niya ang balita ng paggising ni Reito, pumunta agad siya sa UW Government Research Institute. Nasa institute na ito si Reito, binabasa ang naiwan ni Elisa. Nakahanap si Mahiro ng isang bracelet sa mga manika na iniwan ni Elisa. Maa-unlock lang ni Reito ang bracelet na ito. Iniisip ni Reito na maaaring may lihim na nakatago sa bracelet, kaya't sinuri niya ng privado ang bracelet. Sa katunayan, mayroong isang lihim na video na nakatago sa bracelet, kung saan sinabi ni Elisa kay Reito na natuklasan niya na ang MK virus ay dulot ng tao, at sinabihan si Reito na bigyang pansin ang kanyang kaligtasan. Nagulat si Reito na nagpa siya siyang lihim na imbestigahan ang MK virus at alamin ang katotohanan sa lalong madaling panahon.
Samantala, nakahanda na ang gobyerno ng UW na gisingin ang ikatlong nakaligtas na lalaki. Ang pangalan ng ikatlong nakaligtas na lalaki ay Shota. Siya ay isang high school student bago siya inilagay sa cryostasis. Si Shota ay isang talunan noong high school dahil isinilang siya na may puting buhok at tinawag na maliit na matandang lalaki ng iba. Wala sa mga lalaki ang gustong makipagkaibigan kay Shota. Hindi rin siya nagustuhan ng mga babae. Isang magandang music teacher lang ang mabait kay Shota, kaya crush siya ni Shota. Nang maglaon, dahil sa kanyang pambihirang sakit, maaari lamang piliin ni Shota na ilagay siya sa cryostasis. Paggising niya, sa school pa rin siya nakatira. Ang sekretarya ni Shota, si Karen, ay pumili ng isang grupo ng magagandang babae para sa kanya bilang mga kaklase. Ngunit itinago ng kalihim ang utos ng gobyerno ng UW, at hindi alam ni Shota na inuutusan siya ng gobyerno ng UW na makipagtalik kasama ang pinakamaraming babae hanggat maaari. Kasabay nito, itinatago din ng sekretarya ang kaligtasan ng ibang mga lalaki, at iniisip ni Shota na siya lamang ang nakaligtas na lalaki. Sa una, hindi nababagay si Shota sa isang klase na may mga babaeng kaklase lang, at madalas siyang nahihiya. Pagkatapos ng klase, nagulat si Shota nang makitang nasa paaralan din ang guro ng musika. Nang gabing iyon, dumating ang guro ng musika sa silid ni Shota. Bigla niyang pinatay ang ilaw at hinalikan si Shota. Tuwang-tuwa si Shota na sa tingin niya ay nananaginip siya. Masaya ang gabi ni Shota kasama ang kanyang guro sa musika. Kinabukasan ng klase, nasa sabik si Shota nang makitang lahat ng estudyante ay nakatutok sa kanya. Ang mga babaeng kaklase ay naglalaban para sa pabor ni Shota, at lahat sila ay nais na ang nag-iisang lalaki sa paaralan ay makipagtalik sa kanila. Sariwa at masaya ang pakiramdam ni Shota sa ganitong uri ng buhay. Sinadya ni Karen na itago ang utos ng gobyerno ng UW, dahil naniniwala siyang magbibigay daan ito kay Shota na mas masiyahan sa pamumuhay kasama ang mga babaeng kaklase at makikinabang sa pagpaparami ng tao. Sa katunayan, napaka-successful ng plano ni Karen. Mahal na mahal ni Shota ang kanyang kasalukuyang buhay. Ayon sa plano ni Karen, sinundan ito ni Shota sa pamamagitan ng pagsisimulang makipag-date sa maraming babae at makipagtalik sa kanila. Ngunit sa palagay ni Karen na ang relasyon ay masyadong matagal, sinabi niya kay Shota ang totoo pagkatapos nito. Ang mga babae sa school ay puro mga dilag na pinili niya, magaganda sila at hilig din sa tipo ng lalaki tulad ni Shota. Kaya dapat na patuloy na sumunod si Shota sa utos ng gobyerno ng UW na makipagtalik kasama ang pinakamaraming babae hanggat maaari. Sa oras na ito ay naipasa na ni Shota ang yugto ng pagiging mahiyain, kaya positibong tinatanggap niya ang gawain. Nakuha rin ni Karen ang pagpapahalaga ng mga opisyal ng gobyerno ng UW. Samantala, dahil hindi nakipagtalik si Reto sa mga babae, sa tingin ng gobyerno ng UW ay hindi sapat ang kakayahan ni Mira, kaya nagpadala pa sila ng dalawa pang sekretarya kay Reto. Iniisip ng mga bagong kalihim na hindi dapat manatili si Reto sa institute sa lahat ng oras, kaya dinala nila si Reto sa isang maliit na bayan na angkop para sa turismo. Alam ng mga sekretarya na kamakailan lang ay nag-concentrate si Reto sa pag-aaral ng MK virus, at nangangamba silang tatanggihan ni Reto ang biyahe, kaya ang bayan na kanilang pinili ay may kaugnayan din sa MK virus. Ito ay isang bayan na may magagandang hot spring inn at gayon din ang lugar kung saan lumitaw ang unang impeksyon sa MK virus. Pagdating nila sa hot spring inn, pumunta ang mga secretary at bodyguards kay Reto at nagbabad sa hot spring kasama niya. Nakaramdam ng sobrang hiya si Reto at mabilis na tumakas. Ayaw makipag-close at personal ni Reto sa mga magagandang babae, ang gusto lang niya ay pag-aralan ang MK virus. Pagkatapos nito, binisita ni Reto ang isang matandang babae. Ang asawa ng matandang babae ang unang lalaking nahawaan ng MK virus. Ngunit nag-aatubili siyang pag-usapan ang malungkot na nakaraan. Si Reto ay napakapursigido, at binisita niya ang matandang babae ng ilang beses, umaasang makumbinsi ito na sabihin sa kanya ang ilang kapakipakinabang na impormasyon. Laking gulat ng matandang babae nang malaman na nagising si Reto at tumanggi siyang makipagtalik sa mga babae maliban sa kanyang minamahal. Naantig ang matandang babae sa katapatan ni Reto, at sa wakas ay nagpasya siyang sabihin kay Reto ang isang bagay makalipas ang isang araw. Ngunit ang matandang babae ay nalason ng gabing iyon at nakoma. Parang may ayaw na malaman pa ni Reto ang MK virus. Hindi sumuko si Reto, at pumunta siya sa isang ospital. Matapos magkasakit ang asawa ng matandang babae, minsan silang pumunta sa ospital na ito para magpagamot. Ngayong abandonado na ang ospital, si Reto at ang iba pa ay pumunta sa ospital para tingnan kung may ilang pahiwatig, ngunit wala silang nakita. Matapos bumalik sa Research Institute ng gobyerno ng UW, sinabi ng mga bodyguard ni Reto kay Reto na maraming mga mananaliksik ng MK virus ang nawala sa mga nakaraang taon, kaya dapat mag-ingat si Reto. Hinala nila na ang mga pinuno ng gobyerno ng UW ang may pananagutan sa mga nawawalang mananaliksik ng virus. Ang mga bodyguard at sekretarya ni Reto ay sumusuporta sa pananaliksik ni Reto sa MK virus.
Kaya lihim silang nagtayo ng isang vase sa inabandunang ospital, na nagpapahintulot kay Rayto na mag-imbestiga sa labas ng pagbabantay ng gobyerno ng UW. Natuklasan nila kalaunan na marami sa mga infectors at mananaliksik ng MK virus ang nawala sa partikular na ospital na ito. Kasabay ng katotohanan na ang ospital na ito ay ang lugar kung saan ang unang nahawa ang tao ay ginagamot, naisip ni Rayto na ang ospital na ito ay maaari ring maging ang unang lugar kung saan gumawa ng MK virus. Ang pamahalaan ng UW ang namamahala sa mundo at naka-headquarter sa Estados Unidos. Ngunit ang punong tanggapan ng pamahalaan ng UW ay salungat sa maraming pambansang sangay. Kamakailan, ang mga kawaninang punong tanggapan ay naghahanda na pumunta sa Japanese branch upang kunin ang mga nakaligtas na lalaki. Ngunit ang Japanese branch ay nag-aatubili na ibigay ang mga nakaligtas na lalaki dahil hindi sila nagtitiwala sa punong tanggapan ng pamahalaan ng UW. Sa araw na ito, hinahangaan ni Shota ang isang batang babae na gusto niyang makasama ngayong gabi. Ngunit tinalikuran ng dalaga si Shota. Undercover agent pala ang dalaga, at partner din siya ni Elisa. Sa oras na ito, nakasanayan na ni Shota ang buhay paaralan, at araw-araw siyang namumuhay ng masayang buhay kasama ang kanyang mga babaeng kaklase, nang hindi nararamdaman na siya ay naging mapagkukunan na ipinaglalaban ng mga pangunahing puwersa. Ang unang taong gustong kunin ng punong tanggapan ng gobyerno ng UW ay si Rayto. Nagpapadala sila ng mga emisaryo upang makipag-ayos sa mga opisyal ng Japanese branch, at nagpadala din ng isang espesyal na puwersa upang lihim na kunin si Rayto. Sinalakay ng mga espesyal na puwersa ang Japanese branch at inilipat si Rayto sa ibang lokasyon. Ang punong tanggapan ng pamahalaan ng UW ay direktang nagdeklara ng digmaan sa Japanese branch. Mabilis na inaresto ng mga tauhan ng punong tanggapan ang pinuno ng Japanese branch at nagutos na hanapin ang iba pang natitirang mga lalaki sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pag-atake sa loob ng paaralan ni Shota, at isang pagsabog ang biglang sumiklab sa dormitoryo ni Shota. Sa kabutihang palad, si Shota ay dumanas lamang ng mga minor injuries, dahil ang pangunahing layunin ng pagsabog na ito ay kunin si Shota hindi para patayin siya. Sinabi ni Karen kay Shota na ang mga taong nagsasagawa ng mga pagsabog ay nagmula sa isang grupo ng resistance na ayaw pamunuan ng gobyerno ng UW, kaya nilalabanan nila ang gobyerno ng UW. Sinabi rin ni Karen kay Shota na sa katunayan, ang panlabas na dingding ng paaralan ay may mataas na boltahe na kuryente. Ang mga tao sa labas ay hindi makapasok, at ang mga tao sa loob ay hindi makalabas. Ang buong paaralan ay parang isang kulungan, at si Shota ay isang preso dito. Ngunit nagpa siya si Karen na baguhin ang buhay ni Shota. Hindi na niya itinago ang katotohanan at sinabi kay Shota na may apat na lalaki na nabuhay bukod kay Shota. Medyo nagulat si Shota, pero may sinabi si Karen na mas ikinagulat niya. Gusto ni Karen na makatrabaho si Shota para maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi ito kayang gawin ni Karen ng mag-isa, ngunit ito ay makakamit sa pakikilahok ni Shota. Si Shota ay hinikayat ni Karen, kaya handa silang umalis sa paaralan at pumunta sa gobyerno ng UW upang lumaban para sa higit na kapangyarihan. Natuklasan ng mga undercover na ahente ng resistance na nakikipagtulungan si Shota kay Karen at iniulat ang insidente kay Elisa. Si Elisa daw ang pinuno ng resistance. Sa oras na ito, si Elisa ay nagsasagawa ng isang rally kasama ang isang grupo ng mga rebelde. Sinasamantala nila ang konfrontasyon ng punong tanggapan ng gobyerno ng UW sa Japanese branch at nagnakaw ng crisis device, kung saan nakahiga sa loob ang lalaking survivor number 4. Samantala, isang tao mula sa punong tanggapan ng UW ang nagsabi kay Rayto na si Elisa ay miyembro ng resistance, at sinasabing maling desisyon ng Japanese branch na hayaan ang mga lalaking nakaligtas na patuloy na makipagtalik sa mga babae. Pagkatapos ay isang bagay ang nangyayari na nagulat ang mundo. Ang resistance ay nag-broadcast ng live sa buong mundo kung paano nila iniligtas ang ika-apat na nakaligtas na lalaki. Sinasabi rin ni Elisa sa mga tao sa buong mundo na natuklasan nila na ang MK virus ay ginawa ng punong tanggapan ng pamahalaan ng UW. Ang ilang mga tao sa punong tanggapan ng gobyerno ng UW ay labis na napupuot sa mga lalaki kaya palihim nilang nilikha ang MK virus na humahantong sa sakuna. At plano nilang ipagpatuloy ang pagpatay sa natitirang mga lalaki. Nananawagan si Elisa sa mga tao sa buong mundo na maghimagsik laban sa gobyerno ng UW at protektahan ang mga nakaligtas na lalaki. Matapos panuurin ang live na broadcast, tinanong ni Rayto ang mga kawani ng gobyerno ng UW kung gusto nila siyang patayin, ngunit mariing itinanggi ng mga kawani ang pahayag na ito. Gayunpaman, iniisip ng mga bodyguard at sekretarya ni Rayto na maaaring saktan ng gobyerno ng UW si Rayto, kaya nagpa siya silang tulungan si Rayto na makatakas mula sa gobyerno ng UW. Sa oras na ito, dumarating din si Shota sa lugar na ito, ngunit iba ang hitsura niya sa dati. Lumalabas na gumamit si Karen ng isang espesyal na pamamaraan upang maging mas maaasahan si Shota. Mas matanda na siya ngayon ng 5 taon at mukhang mas malakas. Inoperahan din siya para mabago ang paningin ni Shota, at hindi na nakasuot ng salamin si Shota. Nang umalis si Shota sa paaralan, inilabas din niya ang kanyang mga paboritong kaklase na babae.
nakatira pa rin sila kasama si Shota. Pagkaalis ni Reito, sinabi ni Shota kay Karen na sa tingin niya ay talented si Reito at mukhang hindi maaasahan si Kyojie. Kung nais ni Reito na umalis sa gobyerno ng UW, kailangan niyang makakuha ng maraming tulong. Sinabi ni Reito kay Mira ang tungkol sa ideya, umaasa na tutulungan siya ni Mira. Biglang hinubad ni Mira ang kanyang mga damit at sinabing kung nais ni Reito na humingi ng tulong sa kanya, dapat muna itong magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya. Muling tinanggihan ni Reito si Mira na labis na ikinalungkot ni Mira dahil nai-inlove na ito sa kanya. Hindi makayanan ni Reito na makitang malungkot si Mira at tuluyan na siyang hinalikan. Iyon ay nang may isang taga UW headquarters ang biglang nakahuli kina Reito at Mira. Matagal nang natuklasan ng UW headquarters na gustong tumakas ni Reito. Pero minamaliit nila ang mga bodyguard ni Reito. Madali silang natalo ng mga bodyguard ni Reito at tinulungan si Reito na makatakas sa lugar. Sa kabilang banda, humiling sina Karen at Shota. Nais nilang makilala ang tatlong pinuno sa punong tanggapan ng UW. Ang tatlong pinuno ay sinasabing kasing talino ng mga henyo at lahat ay may matinding galit sa mga lalaki. Hiniling din ni Karen na siya ang pumalit sa posisyon ng Japanese branch leader. Hindi naging maayos ang negosasyon, at hindi agad pumayag ang punong tanggapan ng UW sa kahilingan ni Karen. Ngunit naniniwala si Karen na sa kalaunan, sila ni Shota ang mamamahala sa mundo bilang kapalit ng tatlong pinuno. Nang gabing iyon, dumating si Reito sa malapit na daungan. Walang planong umalis si Mira kasama siya, at nagpaalam siya kay Reito ng buong pagmamahal. Niyakap ni Reito si Mira bago umalis, nangakong babalik at makikita siyang muli. Pagkatapos ay umalis si Reito sa Japan sakay ng bangka kasama ang iba pa, at malapit na silang pumunta sa sphere ng resistance. Sa oras na ito, tinawagan ni Kyojie si Reito sa pamamagitan ng video upang pasayahin siya. Nagkaroon sila ng ilang mga pakikipag-ugnayan noon, at nakipag-ugnayan siya kay Reito sa pamamagitan ng isang lihim na network nang hindi natuklasan ng punong tanggapan ng UW. Naisipan ni Kyojie na umalis na rin ngunit sa huli ay hindi ito ng ahas na gawin ito. Hindi alam ni Kyojie na ang kanyang kahinaan ay maaaring pumatay sa kanya. Dahil agad na nagsimula ng bagong plano ang punong tanggapan ng UW, talagang handa silang patayin ang mga nakaligtas na lalaki. Gayunpaman, sa tulong ni Karen, ang punong tanggapan ng UW ay hindi nilayo na patayin si Shota, ngunit sa halip ay naghahanda na gamitin si Shota upang mas mahusay na mamuno sa mundo. Sa huli, nakita ni Reito ang kanyang kasintahan, si Elisa, sa teritoryo ng Resistance. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa. Nangako sila na magtutulungan para gumawa ng antidote sa MK virus at ibagsak ang gobyerno ng UW. Ito ang pagtatapos sa unang season ng World's End Harem. Sa pagtatapos ng anime, sa wakas ay nakita ni Reito ang kanyang pinakamamahal na kasintahan. Sa katapatan ni Reito sa kanyang kasintahan ay labis akong naantig. Sana mabuhay sila ng girlfriend niya ng masaya sa huli. Ang mga lalaki sa anime na ito ay gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian. Anong uri ng tao ang pipiliin mo kung ikaw ay isang lalaki sa anime na ito? Maligayang pagdating upang ibahagi ang iyong mga saloobin sa lugar ng komento. Gayun din, huwag kalimutang bigyan ako ng thumbs up at mag-subscribe sa aking channel kung gusto mo ang anime na ito. Kung gusto mong makakita ng higit pang recaps tungkol sa anime na ito, mag-komento lang sa ibaba para ipaalam sa akin. See you sa susunod na video. Bye! Sa anime na ito, nagising ang lalaking bida na may nakitang dilag na may hawak ng kanyang malaking saging. Laking gulat ng lalaking bida na biglang nagising, aksidenteng nasaktan siya ng dilag. Nakita pala ng dilag na ito na nakoma ang lalaking bida, kaya sinubukan niyang ibalik ang espiritu nito sa isang espesyal na paraan. Para matulungan siyang pagalingin ang kanyang sugatang katawan, sinabi ng dilag na handa siyang pagsilbihan siya. Kaya, siya ang unang miyembro ng harem ng lalaking bida pagkatapos nitong dumating sa ibang mundo. Hindi nagtagal, naakit niya ang isang loli na cute at nagtataglay ng malakas na divine power, isang babaeng kabalyero na may sexing katawan at medyo bastos, at maging ang mahigit 2,000 na mga taga-baryo sa village ang naging followers niya. Paano muling nagkatawang tao ang lalaking bida sa ibang mundo? Magsimula tayo sa kanyang encuentro hindi pa nagtagal. Si Yukito, ang lalaking bida, ay may ama na pinuno ng culto na nakatuon sa makapangyarihang Diyos na si Matama. Upang ang kanyang anak ang maging susunod na pinuno, kamakailan ay nagdaos ang kanyang ama ng isang seremonya kung saan inilagay niya si Yukito sa isang kahoy na bariles at itinapon ito sa dagat, at ang kanyang ama ay lubos na naniniwala na ang Diyos na si Matama ay darating upang iligtas si Yukito. Kung mabubuhay si Yukito, kwalipikado siyang maging bagong pinuno ng culto. Sa sandaling itinapon siya sa dagat, naalala ni Yukito ang kanyang malungkot na buhay. Dahil sa kanyang ama, napilitan siyang sumali sa iba't ibang kakaibang ritual mula pagkabata. Minsan kailangan niyang dumaan sa apoy, at kung minsan kailangan niyang tumayo sa ilalim ng talon sa taglamig. Ngunit ang pagkakaroon ng isang malupit na ama ay hindi ang pinakamasama, at si Yukito ay talagang malas.
Madalas niyang tinatapakan ang tae ng aso, at nakuha ang pinakamasamang kapalaran ng nagro ng palabunutan siya sa templo, na dahilan upang siya ay mawala ng pag-asa sa kanyang buhay. Kahit na nagbabrowse siya sa mga website na pang-adult lang, nagiging malasalamin ang mata niya. Kinasusuklaman niya ang gayong buhay, at ang huling naisip sa kanyang isipan nang lumubog siya sa ilalim ng dagat ay, kung talagang may Diyos, mangyaring hayaan akong muling magkatawang tao sa mundong walang mga Diyos at relihiyon. Pagkaraan ng ilang panahon, pakiramdam niya ay may humahawak sa kanyang malaking bagay, at hinihimas ito. Ang magandang babae sa harap niya ay nagngangalang Alura, at may hawak siyang librong pang-adulto lang na nagpapaliwanag kung paano ibabalik ang diwa ng isang lalaki. Hanggang sa nagising niya si Yukito, nahihiyang pinigilan ni Alura ang kanyang pagkilos. Ikinalulungkot niya ang pagkakasugat niya sa malaking saging ni Yukito ngayon, ngunit walang pakialam si Yukito at tuwang-tuwa siya nang malaman na nakalakbay na talaga siya sa ibang mundo. Sa pagtingin sa paligid, kasama ang maraming reincarnation novel na nabasa niya noon, naisip niya na maaaring nasa Novice Village siya ngayon, kung saan dapat mayroong isang adventurer's guild na nagtatalaga ng mga gawain sa mga adventurer, at maaari niyang dahan-dahang itaas ang kanyang level sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga misyon. Kaya tinanong niya si Alura kung may adventurer's guild dito. Sa tingin ni Alura ay naghahanap ng trabaho si Yukito, kaya kinuha niya si Yukito upang maghanap ng trabaho. Sa kanilang paglalakbay, nagpapantasya pa rin si Yukito na kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas sa ibang mundo para makabawi sa kasawi ang dinanas niya sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumitaw si Yukito sa isang bukirin at malapit ng magsaka. Walang Adventurers Guild sa village. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Roy, at nang makitang magkalapit sina Yukito at Alura, medyo hindi siya nasisiyahan at tuturuan na niya ng leksyon si Yukito. Sa susunod na sandali, isang lalaking nagngangalang Klen ang lumilitaw upang pigilan si Roy. Hindi lamang niya binati si Yukito, ngunit binigay din niya kay Yukito ang isang punyal at hiniling sa kanya na tumulong. Iniisip ni Yukito na ito ay isang sandata para sa mga baguhan, at kailangan niyang labanan ang mga halimaw, ngunit hiniling lamang sa kanya ni Klen na tumulong sa pagpitas ng mga ubas. Iniisip ni Yukito sa kanyang sarili na ito ay maaaring gawain na itinalaga ng system para sa manlalaro. Kaya balak niyang gawin ang lahat para mapabilis ang gawain, at wala pang kalahating araw, pumipitas na siya ng mga ubas na kailangang kunin ng iba sa loob ng ilang araw. Medyo problemado si Klen. Sa mundong ito, walang refrigerator o anumang bagay na tulad nito, at hindi nila mauubos ang napakaraming ubas, kaya sa wakas ay maaari na lamang niyang itapon ang mga ito. Nang marinig ito, tila may iniisip si Yukito. Sa susunod na sandali, isang karnabal ang ginaganap sa kantin ng Nayon, at lahat ay umiinom ng alak. Lumalabas na pansamantalang nananatili si Yukito sa restaurant na pinamamahalaan ni Alura at ng kanyang kapatid sa loob ng isang buwan, at sa buwang ito, tinutulungan sila ni Yukito na gumawa ng alak mula sa mga sobra na ubas. First time nilang uminom ng ganoon kasarap na alak, at laking pasasalamat nila kay Yukito. Maging si Roy, na dati ay gustong bugbugin si Yukito, ay naging mabuting kaibigan sa kanya. Pagkatapos noon, naisip ni Yukito ang ginawa niya ngayong buwan, na kung saan ay nagtatrabaho sa bukirin o tumutulong sa pagpapakain ng mga alagang hayop, na ganap na naiiba sa kanyang naisip na pakikipagsapalaran sa ibang mundo, at nakaramdam siya ng labis na pagkabigo. Kinabukasan, habang siya ay nagsasaka, isang mabangis na hayop ang aksidenteng nakapasok sa bukirin, at si Roy ay naglabas ng kakaibang libro at may ibinulong habang tinitingnan ito. Iniisip ni Yukito na si Roy ay nagkakas ng mahika, na labis siyang nasa sabik, at sa palagay niya ito ang balangkas na maaaring lumitaw sa ibang mundo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tumakas si Roy kasama si Yukito. Nang ligtas na sila, nalaman ni Yukito na ang librong kinuha lang ni Roy ay talagang mga alituntunin ng shelter at mga emergency na hakbang para sa pagtugon sa mga hayop. Ngayon ay maaari nang tanggapin ni Yukito sa wakas ang katotohanan na ang mundong ito ay ganap na naiiba mula sa hindi makamundong mundo sa kanyang isip. Ngunit kung ikukumpara sa buhay na pinahirapan ng kanyang ama, mas maganda ang buhay ng pakikipagtulungan sa mga taga-Nayon araw-araw. Kaya lang, sinabi niya na dapat niyang pasalamatan ang Diyos sa pagpayag na dumating siya sa mundong ito. Nang marinig ito, curious na tinanong siya ni Alura kung ano ang Diyos. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman ni Yukito na walang mga konsepto tulad ng mga Diyos o relihiyon sa mundong ito. Kapag namatay ang isang tao, mamamatay lang siya at walang naniniwala sa reincarnation. Habang siya ay nag-iisip, siya ay lumalabas na gumagala at nakahanap ng isang patay na kuneho. Sa oras na ito, nag-iisip ng tanong si Yukito. Dahil walang konsepto ng mga Diyos sa mundong ito, ang mga tao ay hindi ililibing sa sementeryo pagkatapos ng kamatayan, ngunit paano nila haharapin ang mga patay na tao? Bago pa maisip ni Yukito, dumating si Roy kasama si Alura. Lumalabas na narinig ni Roy na ang bookstore sa Imperial City ay bumili ng ilang mga libro para sa mga matatanda lamang na may kasamang napakakapanapanabot na nilalaman. Upang masatisfy ang kanyang pagkamausisa, pumunta si Roy sa Imperial City kinabukasan kasama sina Yukito at Alura.
Binalaan niya si Yukito na huwag makipag-usap sa mga tagalungsod dahil hinahamak nila ang mga taong nayon. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bookstore, at silang tatlo ay medyo nasa sabit, ngunit nang buksan ni Yukito ang libro, nawala ang kanyang tononabit. Ang nilalaman ng pang-adult only na aklat ay maaari lamang ituring na sining sa kanyang orihinal na mundo, at maging ang ilang museo ng sining ay magpapakita ng gayong manga. Labis na ikinagulat ni Naroy at Alura, masyadong open sa ganang bagay ang lugar na tinitirhan noon ni Yukito. Pagkatapos nito, bumili sila ng ilang libro at balak nilang bumalik sa Nayon. Noon lang, nalaman ni Yukito na maraming tao ang nagtipon sa malapit. Nang magsuri siya ng malapitan, nalaman niyang may isang grupo ng mga tao ang pinainom ng lason sa ilalim ng utos ng mga sundalo, at sa sumunod na segundo, ang grupong ito ng mga tao ay lahat ay namatay. Si Yukito ay medyo natatakot, at hindi niya alam kung ano ang kanilang ginagawa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Alura at kinuha si Yukito. Sa paliwanag ni Alura, nalaman ni Yukito na mayroong sistemang tinatawag na end of life sa bansang ito, at ang mga mamamayan ay kailangang mamatay ayon sa utos ng emperador. Agad na napagtanto ni Yukito na lahat ng tao sa bansang ito ay dadaan sa isang kakilakilabot na bagay. Ngunit sinabi sa kanya ni Roy na sila ay espesyal at naiiba. Nang hindi nag-iisip pa, bumalik si Yukito sa Nayon kasama nila. Ang hindi nila napapansin ay ang mga taong nasa likod nila ay nag-uusap, na sinasabi kung bakit hindi pa rin nakikitungo ang emperador sa grupong ito ng mga tao mula sa isolation camp, dahil halatang grupo sila ng mga maruruming depekto. Sa gabi, habang natutulog si Yukito, si Alura ay palihim na humiga sa kanyang kama. Napag-alaman na si Alura, pagkatapos basahin ang mga ipinagbabawal na libro para sa mga matatanda, ay nais na sumubok ng isang paraan upang bigyan ang mga lalaki ng mas maraming enerhiya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay kumalma na si Alura. Sa oras na ito, naalala ni Yukito ang kanyang karanasan sa Imperial City, at tinanong niya si Alura kung bakit hindi gusto ng mga tao sa lungsod ang mga tao sa Nayon. Sinabi ni Alura kay Yukito na ang Nayon ay tinatawag na isang isolation camp ng mga tao sa lungsod. Pagkatapos sabihin ito, ipinakita niya ang tatak sa kanyang likod. Ang mga taga-Nayon ay isang grupo ng mga tao na natatakot sa sistema ng end of life, o hindi umaayon sa mga paraan ng bansa. Sa makatuwid, sila ay itinatakwil ng mga residente ng Imperial City. Si Yukito lang ang nasa labas ng village na hindi humahamak sa kanila, at hinahayaan si Alura na hawakan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sinabi niya na minsan siyang hinamak, at ngayon ay unang pagkakataon niyang magkaroon ng mga kaibigan. Naantig, tumingin si Alura kay Yukito at nakita ang kwintas sa leeg ni Yukito. Naalala ni Yukito na ang kwintas ay isang anting-anting na ibinigay ng kanyang ama, at sinasabing kumakatawan sa Diyos na si Metama. Dahil sa sobrang pagkagusto ni Alura sa kwintas ay binigay niya ito sa kanya na labis niyang ikinatuwa. Iniisip ni Yukito na mamumuhay siya ng matiwasay sa Nayon, ngunit isang aksidente ang nangyari kinabukasan. Nang magising siya, nakita niyang sugatan si Roy sa harap ng restaurant, at sinabi ni Roy sa kanya ang totoo sa ilalim ng kanyang pagtatanong. Tumalabas na ang Nayong ito ay ginagamit upang panatilihin ang mga itinalaga ng bansa bilang mga lihis, tulad ng isang tambakan, at ang mga taga-Nayon ay mapipilitang dumaan sa sistema ng end of life anumang oras. Ngayon ang araw kung kailan ang ilang mga taga-Nayon ay dinadala upang dumaan sa sistema, kabilang si Alura at ang kanyang kapatid na babae. Sa sandaling iyon, nagpakita si Clen sa isang karwahe, at sabay silang tumungo sa Imperial City, umaasang iligtas si Alura at ang kanyang kapatid. Pagdating nila, binitay na ang kapatid ni Alura at ilang taga-Nayon na ikinagalit ni Yukito. Tinanong niya ang mga sundalo bakit ang mga taga-Nayon na ito ay tinatawag na mga lihis dahil lang sa takot sila sa kamatayan. Bakit kailangan nilang maranasan ang end of life? Bago makasagot ang sundalo, narinig ni Yukito ang pangungutya ng mga nakapaligid na residente ng Imperial City, at ang kanilang mga iniisip ay ganap na naiiba mula sa mga normal na tao. Iniisip nila na ang pagtanggap sa wakas ng buhay ay maliwanag na kanilang tungkulin. Sa sandaling ito, pinatay ng kapitan ng sundalo si Yukito gamit ang kanyang katana, at sa sumunod na sandali, napatay din si Alura. Dahan-daang gumapang si Yukito patungo kay Alura, at naalala niya na minsang sinabi ng kanyang ama na anuman ang mangyari sa kanya, ililigtas siya ng Diyos na si Metama. Ngunit sa tingin niya kung sino ang dapat iligtas ng Diyos ay ang grupo ng mga taong mababait at masigasig sa buhay na nasa harapan niya. Nagdarasal siya sa kanyang puso na may lumitaw na Diyos para iligtas sila, at pagkatapos ay hawak niya ang anting-anting na ibinigay niya kay Alura at binibigkas ang incantation sa kultong maaaring tumawag sa Diyos. Sa susunod na sandali, lumilipad sa hangin ang anting-anting. Sa kidlat at kulog, isang cute na batang babae ang lumitaw sa hangin. Sa sandaling lumitaw siya, tuwang-tuwa siyang sumugod kay Yukito, sumisigaw ng Yukito sa wakas ay naisaman mo ako. Noon lamang natuklasan ng batang babae na patay na si Yukito. Siya ay labis na galit, at kalaunan, hindi mabilang na nakakatakot na itim na baging ang lumabas mula sa kanyang mga paa, hinihila, at nilalamon ang lahat ng mga sundalo sa katawan ng Diyos.
Sa susunod na sandali, muling naging cute ang batang babae, na binuhay muli si Yukito at Alura gamit ang kanyang banal na kapangyarihan. Pagkatapos nito, sumakay ang dalaga kay Yukito, marahang hinawakan ang ulo nito. Si Yukito ay talagang interesado kung sino ang batang babae na ito, at sinabi sa kanya ng batang babae na siya ang kanyang Diyos, si Metama. Sa sandaling ito, nabuhay din ang iba pang mga napatay na taga-baryo, at si Metama ay labis na ipinagmamalaki, na sinasabi na gusto lang niyang iligtas si Yukito, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas, at hindi niya ito na-control ng mabuti. Medyo nagulat si Yukito na may kakayahan si Metama na buhayin ang mga patay. Nang bumalik si Yukito sa Nayon kasama ang iba, hindi makapaniwala ang mga taga-Nayon. Ito ang unang pagkakataon nilang makitang nabuhay muli ang mga sumailalim sa katapusan ng buhay. Upang ipagdiwang ang kanilang ligtas na pagbabalik, pumunta sila sa restoran upang uminom muli. Nang maglaon, si Metama ay kinuha ni Alura upang magbihis, dahil kakaiba ang hindi magsuot ng damit sa mundong ito. Noon, nakita ni Alura si Metama na nakahiga sa katawan ni Yukito, at nakaramdam ng matinding selos, kaya nagtanong siya tungkol sa relasyon ni na Metama at Yukito. Sinabi ni Metama na siya ang Diyos ni Yukito. Nang makitang hindi alam ni Alura kung ano ang Diyos, ipinaliwanag ni Metama na nangangahulugan ito na sila ay magsasama magpakailanman mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Dahil sa kanyang mga salita ay hindi maintindihan ni Alura na inaakala na sila ni Yukito ay kasal na, at gusto ni Yukito ang ganoong loli, habang siya ay may sapat na katawan, kaya hindi siya gusto ni Yukito, na labis na ikinadismaya ni Alura. Ngayong nasaktan niya at ng mga taga-Nayon ang maharlikang pamilya, iniisip ni Yukito kung paano haharapin ang kanilang paghihiganti, at nalaman niya mula kay Klee na ang sistema ng end of life ay isang panuntunang itinatag ng emperador daan-daang taon na ang nakalilipas, at imposibleng labagin ang panuntunang ito. Sa oras na ito, si Metama ay nagpalit ng kanyang damit, at humiga muli sa katawan ni Yukito, at si Roy, nang makita ang cute na batang babae na si Metama, ay labis na nahuhumaling kay Metama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretso itong nag-propose sa kanya, ngunit tinanggihan lamang ito ng kanyang pakiramdam na naiinis. Matapos tanggihan, nagising ni Roy ang kanyang nakatagong libangan na maging isang masokista, kaya hinahamak siya ng mga tao sa kanyang paligid. Nang makitang nakabihis na si Metama, tinanong siya ni Yukito tungkol sa kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Metama na siya ay isang Diyos na kayang gawin ang anumang bagay. Nang marinig ito, naisip ni Yukito na si Metama ang pinakamataas na kapangyarihan na nakuha niya sa ibang mundo, at matutulungan niya itong baguhin ang kanyang kapalaran. Si Metama ay lubos na kumpiyansa at nagsimulang ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit nakita niya na siya ay napakahina ngayon na maaari lamang niyang itumba ang isang baso ng alak. Agad na tinitingnan ni Metama ang bilang ng kanyang mga tagasunod, at nalaman na ito ay zero. Ipinaliwanag niya sa kalaunan na kung mas maraming tagasunod ang mga Diyos, mas nagiging makapangyarihan sila, at sa mundong ito, wala siyang mga tagasunod, kaya halos wala na siyang kapangyarihan. Dahil nasa ibang mundo sila, paano magkakaroon ng tagasunod si Metama, at nang malaman ito, si Yukito ay sobrang disappointed. Kaya lang, may napansin si Metama na mali, ibig sabihin, bakit hindi tagasunod sa kanya si Yukito? Ang hindi niya alam ay labis na kinamumuhian ni Yukito ang relihiyon, na imposible para sa kanya na maniwala sa isang Diyos. Hindi niya pinansin ang pag-arte ni Metama na parang layaw na bata, at mag-isang pumunta sa banyo. Kung hindi niya maisip ang solusyon sa lalong madaling panahon, ang mga taga-Nayon ay malamang napapatayin ng maharlikang pamilya. Habang nag-iisip si Yukito, lumabas si Metama sa tubig, at pagkatapos malaman ang mga problema ni Yukito, ipinaalala sa kanya ni Metama na kung gusto niyang mabuhay, maaari siyang tumakas. Si Yukito, gayunpaman, ay nagsabi kay Metama na siya ay namuhay ng isang miserableng buhay dati, at kinokontrol ng kanyang ama. Sa bagong buhay na ito, ayaw na niyang maging ganoon, at gusto niyang iligtas itong grupo ng mga kaibigan na sa wakas ay nakilala na niya. Para bang nakapagdesisyon na siya, sinabi niya kay Metama na dahil magagamit ni Metama ang divine power hanggat marami pa siyang tagasunod, nagpa siya siyang gawing Diyos si Metama at lumikha ng bagong relihiyon para sa kanya sa mundong ito. Samantala, matapos magising ang isang bastos na pag-uugali dahil sa paglitaw ni Metama, madalas na pinapantasya ni Roy na si Metama ang kanyang amo at sinasakyan siya, sinasaktan at kinokontrol na parang reyna. Kaya, nang sabihin ni Yukito kay Roy ang tungkol sa kanyang ideya ng paglikha ng relihiyon, at gawing Diyos si Metama, masayang tinanggap ni Roy ang imbitasyon na sumali sa organisasyong panrelihiyon at naging unang tagasunod ni Metama. Kaya, ang relihiyosong organisasyon na sumasamba kay Metama ay opisyal na itinatag, at si Yukito ang unang tagapangasiwa ng kulto. Alam na ang pinakamabilis na paraan para sa isang relihiyon upang makaakit ng mga tagasunod ay ang hayaan ang Diyos na gumawa ng mga himala. Kaya gumawa siya ng isang plano, at sa ilalim ng kanyang pag-aayos, magsisimula ang unang pagganap. Si Yukito ay nagtipo ng isang malaking bilang ng mga taga-Nayon, at ipinahayag na si Metama ay isang Diyos na kayang gawin ang anumang bagay. Nang makitang hindi alam ng mga tao kung ano ang Diyos, sinabi ni Yukito na ipapakita niya sa kanila ang isa sa mga himala ni Metama.
Tinitingnan niya si Alura sa karamihan, sinabi na maaaring mayroong problema si Alura sa mga personal na relasyon. Namula agad si Alura, paano mo nalaman yun? Pero ang iniisip niya sa puso niya, alam na ba nito na gusto siya nito? Hindi alam ni Yukito kung ano ang iniisip ni Alura, ngunit kumpiyansa niyang sinabi na ang banal na kapangyarihan ni Matama ang nakakakita sa kanyang panloob na pag-iisip at nagsasabi sa kanya. Sa katunayan, sinasamantala ni Yukito ang napakatanyag na Barnum effect sa psychology, tulad ng isang manghuhula, na palaging nagsasabi ng isang bagay na naaangkop sa lahat, upang ang mga tao ay ilagay ang kanilang sarili sa sitwasyong binanggit ng manghuhula at isipin na tama ito. Nang ipagpapatuloy ni Yukito ang kanyang pagganap, sinimula na itong isabotahe ni Matama. Sinabi niya na siya ay isang Diyos na nakakaalam ng lahat, at pagkatapos ay malakas niyang idineklara na ang problema ni Alura ay mayroon siyang sapat na katawan. Pagkatapos sabihin ito, ipinaalala niya kay Alura na gusto ni Yukito ang mga maliliit. Agad na nasira si Alura, diretsyong isinandal ang kanyang dibdib sa isang istaka, at pagkatapos ay humingi siya ng palako sa mga taga-Nayon. Parang gusto niyang bawasan ang busty niyang katawan. Nagmamadaling sinabi ni Yukito na gusto niya ang mas malaki, ngunit sinabi niya ngayon lang na alam ng Diyos na si Matama ang lahat, at malinaw na sinabi ni Matama na gusto ni Yukito ang mas maliliit, kaya't naniniwala si Alura na talagang gusto ni Yukito ang mas maliliit. Hindi alam ni Yukito kung paano ito ipapaliwanag, at ang himala ay nabigo sa huli. Pagkatapos nito, nag-iisip si Yukito ng maraming paraan at gumaganap ng maraming beses, ngunit sa bawat oras ay nagtatapos ito sa kabiguan. Matapos magtrabaho ng ilang araw, isa pa lang ang tagasunod ni Matama, si Roy. Noon lang napagtanto ni Yukito na napakahirap magtatag ng isang relihiyosong organisasyon, at talagang hindi madali para sa kanyang ama na makamit ito. Sa sandaling iyon, si Alura ay lumitaw sa gulat na hawak ang kanyang alagang si Chilchil, na hindi sinasadyang kumain ng lason na ginamit upang maalis ang mga hayop. Hindi sinasadya ni Yukito na tumawag ng doktor, ngunit sinabi sa kanya ng kapatid na babae ni Alura na ang maharlikang pamilya ay hindi magliligtas ng buhay bukod sa mga tao, at wala silang magagawa tungkol dito nang walang kaalaman sa medisina sa Nayon. Upang mailigtas si Chilchil, hiniling ni Yukito kay Matama na tumulong sa paghahanap ng mga halamang gamot na maaaring mag-detoxify. Gayunpaman, huli na silang bumalik, at hindi mailigtas si Chilchil, dahil lumala ng husto ang kondisyon nito. Sa sandaling isipin ng lahat na si Chilchil ay malapit ng mamatay, iniligtas ito ni Matama sa lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad, ang banal na kapangyarihan mula sa baluktot na tagasunod na si Roy ay napakahina pa rin, at si Matama ay mukhang mas matanda kaysa dati. Sa oras na ito, natuklasan ni Matama na ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay naging tatlo, at lumalabas na nakita ng magkapatid na Alura na binuhay muli ni Matama si Chilchil at naging kanyang mga tagasunod. Nalaman din ni Matama na mayroon siyang higit na banal na kapangyarihan ngayon, at iniisip ni Yukito na maaaring nauugnay ito sa paraan ng pagsali ng isang tao sa relihiyosong organisasyon. Sinasamba ng magkapatid na Alura si Matama pagkatapos nilang makita siyang gumawa ng milagro, kaya matatag silang naniniwala sa Diyos na si Matama, at sa makatuwid, ang banal na kapangyarihan mula sa kanilang paniniwala ay maaaring mas malakas. Pero sinasamba lang siya ni Roy dahil malakas ang infatuation niya kay Matama. Matapos matuklasan iyon, si Matama ay may malakas na banal na kapangyarihan, hiniling ni Alura sa kanya na buhayin ang mga sundalong napatay niya noon. Naniniwala siya na ang mga sundalong iyon na may pananagutan sa pagsasakatuparan ng end of life ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang nakatataas, at hindi sila dapat madaling kumitil ng kanilang buhay. Medyo nag-aalala si Yukito, ngunit hindi niya ito pinigilan. Hindi nagtagal, ginamit ni Matama ang kanyang banal na kapangyarihan para buhayin ang mga sundalong iyon. Ngunit ang kapitan ng mga sundalo ay hindi inaasahang naging isang babaeng may sapat na katawan. Ang kanyang pangalan ay Bertrand, at siya ay orihinal na isang kabalyero na kabilang sa Imperial City. Gusto niyang bumalik sa palasyo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Gayunpaman, dahil sa pagbabago ng kasarian, hindi siya nakikilala ng mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan. Nang marinig na kalalabas lang niya sa isolation camp, itinaboy nila siya ng may pagkasuklam. Si Bertrand, na walang mapupuntahan, ay nagpalipas ng gabing mag-isa sa kagubatan, iniisip kung saan siya dapat pumunta kung siya ay talagang inabandona ng Imperial City. Noon pa lang, nakita niya si Roy, na nagsasabing may magandang figure si Bertrand at lumalapit sa kanya ng malaswa, tila sinusubukang mangharas kay Bertrand. Nagpatakot ito kay Bertrand, at gusto niyang atakihin si Roy. Ngunit kung wala ang utos ng emperador, hindi niya mabubunot ang kanyang espada at atakihin ang mga ordinaryong tao. Nang desperado na si Bertrand, nagpakita si Yukito at binugbog si Roy. Pinuri ni Yukito si Bertrand bilang isang tapat na subordinate, at pagkatapos ay tinutuya na kahit na gayon, inabando na pa rin siya ng Imperial City. Ayaw aminin ni Bertrand, ngunit alam niyang nagsasabi ng totoo si Yukito. Kasabay ng pagkadismaya ni Bertrand, nag-aalok si Yukito ng tulong. Hiniling niya kay Bertrand na sumali sa kanyang koponan, at nangako siyang bibigyan si Bertrand ng isang lugar upang manatili.
Ang taos pusong mga salita at gwapong mukha ni Yukito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Bertrand. Namumula ang mukha, pumayag siya sa imbitasyon ni Yukito. Di nagtagal, ang bukirin ng Nayon ay inaatake ng halimaw, at si Yukito ay lumitaw kasama si Metama. Kumpiyansa si Metama na nagpatawag ng espadang nakatago sa ilalim ng dagat, na hinihiling sa mga taga-Nayon na atakihin ang halimaw gamit ang espadang ito. Gayunpaman, ang mga taga-Nayon ay natalo ng halimaw sa isang iglap, at hindi mapigilan ni Yukito na magreklamo na si Metama ay hindi maaasahan gaya ng dati. Sa sandaling ito, lumitaw ng mahusay si Bertrand. Nahaharap sa pag-atake ng halimaw, hinugot niya ang kanyang espada at direktang umatake, bumubulusok ng may napakalakas na kapangyarihan sa isang iglap at pinutol sa kalahati ang higanting halimaw sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga taga-Nayon sa paligid ay nagsasaya, at sinasamba nila ang makapangyarihang kabalyero sa harapan nila. Nang makita ito, parehong natigilan sina Yukito at Metama. Nang maglaon, may naisip si Yukito, at agad na ipinakilala sa mga taga-Nayon na si Bertrand ay isang banal na kabalyero ng kanilang relihiyosong organisasyon, at hanggat handa silang sumama sa kanila, ipinangako niyang hahayaan ni Bertrand na protektahan ang kanilang mga bukirin mula sa mga halimaw. Bagaman hindi alam ng mga taga-Nayon kung ano ang relihiyon, nagpasya pa rin silang sumali sa organisasyon nang marinig na mapoprotektahan sila sa sandaling sumali sila kay Yukito. Samantala, sinusubukan din ng magkapatid na alura na makaakit ng mas maraming tao sa kanilang organisasyon sa kanilang restaurant. Inanunsyo nila sa mga customer na mula ngayon ay ihahain na lang ang alak sa mga restaurant sa mga miyembro ng relihiyosong organisasyon, at kung gusto nilang uminom, dapat silang sumali sa organisasyon. Bilang karagdagan, ginagamit din ni Yukito ang kaalaman sa Earth upang magdisenyo ng isang garapo na maaaring mag-imbak ng pagkain sa loob ng mahabang panahon, katulad ng refrigerator sa Earth, at lahat ng sasali sa organisasyon ay makakakuha ng isa ng libre. Dahil sa pagdami ng mga bagong miyembro, 3 araw nang walang tulog at pagod na pagod si Roy na siyang namamahala sa paggawa ng garapon. Gayunpaman, sa sandaling marinig niya ang mga utos ni Metama, muli siyang naging masigla, at nasasabik siya kapag inaabuso ni Master Metama. Bukod dito, gumagawa din si Yukito ng mga merienda na kakaiba galing sa Earth, ang mga biskuit, at lahat ng sumali sa organisasyon ay makakatikim ng mga ito. Hiniling din niya kay Metama na gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan para masahihin ang mga miyembro ng organisasyon, na labis na ikinatutuwa ng mga taga-Nayon. Di nagtagal, ang bilang ng mga tagasunod ni Metama ay lumago sa 107. Ang pagsali at pag-aalok ni Bertrand ng mga benepisyo sa mga taga-Nayon ay bahagi ng plano ni Yukito. Sa palagay ni Yukito, sa halip na ipaliwanag ang pagkakaroon ng Diyos sa mga taga-Nayon na hindi man lang nakakaintindi ng Diyos, mas mabuting direktang magbigay ng benepisyo sa mga sumasali sa organisasyon. Hindi tulad ng nakaraang mundo kung saan ang mga tao ay sumasali sa relihiyosong organisasyon sa pamamagitan ng pananampalataya, nais niyang bumuo ng isang relihiyon na hinimok ng mga benepisyo. Habang dumarami ang mga taong sumasali sa organisasyon, nag-iisip si Yukito ng isang katanungan. Ilang tagasunod ang kailangan ni Metama upang makakuha ng kapangyarihan upang labanan ang Imperial City. Nahanap niya si Bertrand para magtanong tungkol sa Imperial City. Nang makita niya si Bertrand ay medyo natigilan siya. Sexy maid outfit ang suot ni Bertrand na ibang iba sa maangas na ipinakita niya noon. Lahat pala ng ito ay gawa ng magkapatid na alura, na naaakit sa magandang mukha at sexing katawan ni Bertrand, at para masatisfy ang kanilang special proclivity, pinilit nilang magsuot ng maid outfit si Bertrand. Ngunit may mas mahalagang bagay na dapat gawin si Yukito. Tinanong niya si Bertrand kung ilan ang mga sundalo ng Imperial City. Iniisip ni Bertrand na gustong magrebelde ni Yukito, ngunit sinabi sa kanya ni Yukito na gusto lang niyang protektahan ang Nayong ito. Sinabi ni Bertrand kay Yukito na ang lakas ng Imperial City ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga sundalo na mayroon sila. Ang tunay na dahilan kung bakit matagal nang nakokontrol ang Imperial City ay dahil mayroon silang isang pangkat ng mga Archon, na isang elite unit sa ilalim ng direktang kontrol ng Emperor. Ayon sa alamat, ang bawat miyembro ng pangkat na ito ay binibigyan ng espesyal na kapangyarihan ng emperador, at bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang sirain ang isang bundok. Ang mga kabalyero na tulad ni Bertrand ay walang kapantay sa kanila. Pagkatapos makipag-chat kay Bertrand, agad na hinanap ni Yukito si Metama at tinanong siya kung may kapangyarihan ba siyang sirain ang isang bundok. Sinabi sa kanya ni Metama na hanggat mayroong 10,000 na tagasunod, magagawa niya yon. Nang marinig ito, medyo desperado si Yukito. Nagtrabaho siya ng husto ng napakatagal, ngunit nakakuha lamang ng higit sa 100 mga tagasunod, at iniisip niya kung kailan siya makakaakit ng 10,000 mga tagasunod. Nahanap muli ni Yukito si Bertrand, at si Bertrand ay pinagsuot muli ng kakaibang damit ng magkapatid na alura. Hakbang-hakbang na nilapitan ni Yukito si Bertrand na ikinahihiya niya. Nang maisip ni Bertrand na gusto siyang maharas ni Yukito, binunot ni Yukito ang kanyang espada at sinabing, ordinaryong espada lang ito.
Nakita pala ni Yukito na madaling natalo ni Bertrand ang halimaw gamit ang espadang ito, kaya gusto niyang malaman kung may anumang espesyal tungkol sa sandata na ito, at kung ito ay mabibili ng maramihan, upang malagyan niya ang relihiyosong organisasyon ng mga sandata na ito upang labanan ang Imperial City. Sinabi ni Bertrand kay Yukito na ang espada ay hindi kasing simple ng akala, at kung ang gumagamit ay makabisado ang kasanayan sa paggamit nito, maaari niyang putulin ang lahat sa mundong ito. Ngunit ang mga may tiyak na posisyon lamang sa hukbo ng Imperial City ang bibigyan ng emperador ng sandata na ito na may mga espesyal na kakayahan. Ibig sabihin, imposibleng bilhin ang sandata na ito ng maramihan. Dahil ayaw umamin ng kabiguan, hinanap ni Yukito si Clint at ang kapatid ni Alura na si Laurel upang magtanong tungkol sa nayon. Lumalabas na hindi mabilang ang mga isolation camp sa mundong ito, at ang mga isolation camp na ito ay pumapalibot sa Imperial City, tulad ng pader na tao na nagbabantay sa mga residente ng Imperial City. Ang kabuuang bilang ng mga taga-Nayon sa kanilang Nayon ay humigit kumulang 2,000 lamang, at kahit na lahat sila ay naging tagasunod ni Matama, hindi pa rin ito sapat. Sa kasamaang palad, kahit alam na may iba pang mga Nayon, si Yukito ay hindi makaisip ng isang paraan upang madagdagan ang bilang ng mga tagasunod sa 10,000 sa isang maikling panahon. Sa gabi, si Yukito ay bigo sa restaurant, at si Laurel ay dumating upang aliwin siya. Sinabi niya kay Yukito na kung hindi dahil sa kanya, napatay na sana sila ng mga sundalo, at marami na siyang nagawa para sa kanila, kaya hindi na niya kailangang mag-isip ng husto. Ang mga salita ni Laurel ay nagpapaalala kay Yukito sa kanyang ama, na nagsabi ng parehong bagay ng turuan niya si Yukito tungkol sa relihiyon. Ang mga unang miyembro ng kulto ng kanyang ama ay karaniwang malalakas na lalaki tulad ng mga martial artist, kaya ginamit nila ang karahasan upang talunin ang isa pang kulto sa isang bayan at agawin ang lahat ng miyembro ng kanilang kulto. Sa ibang paraan, ang bilang ng miyembro ng kulto ay nadagdagan mula sa higit sa 100 hanggang 10,000. Sinabihan ng kanyang ama si Yukito na huwag masyadong mag-isip, at maraming paraan para mapaunlad ang kulto, kabilang ang pagsakop sa kanilang teritoryo. Kaagad, mukhang nag-iisip ng solusyon si Yukito. Kinabukasan, nilapitan ni Clint si Yukito at tinanong kung nakaisip na siya ng paraan para labanan ang Imperial City. Tinanong siya ni Yukito, mahalaga ba kung masira niya ang kultura ng mundong ito kapag ginamit niya ang kanyang paraan. Sinabi ni Clint kay Yukito na ang Nayon ay nailalarawan sa pamamagitan ng kalayaan, at kung nararamdaman ni Yukito na may dapat gawin, huwag mag-atubiling gawin ito. Pagkatapos makatanggap ng isang sumasang-ayon na sagot, sinabi ni Yukito, subukan natin ito, at panuurin mo akong mapasulong ang Nayon na ito ng 500 taon. Hindi nagtagal, lumipas ang isang buwan. Sa panahong ito, nagpapatrolya si Bertrand sa paligid ng Nayon sa mga kakaibang damit na idinisenyo ng magkapatid na Alura araw-araw, kung sakaling magpadala ang Imperial City ng mga tao upang salakayin ang Nayon. Isang araw, nang nagpapatrolya, nakita ni Bertrand ang isang babaeng may puting buhok na nagngangalang Atar, ang Archon ng Imperial City sa Alamat. Matagal na ang nakalipas, inutusan siyang parusahan ang Nayon na nagre-rebelde laban sa sistema ng End of Life. Ngunit sa tuwing susubukan niyang pumunta sa Nayon, bibigyan siya ng ibang mga gawain ng isang Archon na nagngangalang Loki, na tila sadyang inilalayo siya para sa oras. Ngayon, sa wakas ay natapos na ni Atar ang iba pang mga gawain. Madaling natuklasan ni Atar ang pagkakakilanla ni Bertrand gamit ang isang espesyal na kakayahan, at minarkahan niya si Bertrand na lumilitaw sa Nayon bilang isang rebelde, at naglaban ang dalawa. Madaling natalo ni Atar si Bertrand sa kanyang dakilang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito pinatay, dahil nagpa siya siyang alamin kung paano binago ang kasarian ni Bertrand. Nang si Atar ay papasok na sa Nayon, nagulat siya sa mga windmill, mga hose sa pagdidilig, at mga traktora sa Nayon, at iniisip niya na ang lahat ng mga gumagalaw na bagay na ito ay ang mga halimaw na hindi pa niya nakikita. Ngayon, bumalik tayo sa isang buwan na nakalipas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yukito kina Clint at Laurel na pidadamihin niya ang bilang ng mga tagasunod ni Matama sa 10,000 bago dumating ang Archon. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi alam kung ano ang mga Diyos. Dagdag pa, maaaring hindi naniniwala ang mga tao na si Matama ay isang Diyos dahil sa kanyang hitsura, kaya pinalaki niya ang bilang ng mga tagasunod sa pamamagitan ng pagdadala ng mga benepisyo sa mga tao noon. Susunod, papalawakin niya ang saklaw, na naglalayong gamitin ang mga kakayahan ni Matama upang maisulong ang Nayon sa advance na panahon. Nang makitang nagtiwala sa kanya si Yukito, napaiyak si Matama, ngunit ang hindi niya alam ay may naghihintay na sakuna sa kanya. Di nagtagal, si Roy ay nagmamaneho ng isang harvester sa bukid na mabilis na umaani ng trigo. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng gayong kamanghamanghang tool at siya ay nasa sabit. Maliban kay Roy, excited din ang mga taga-Nayon at first time nilang makakita ng makina mula sa Earth. Ang ganitong paraan ng pag-aani ng trigo ay 12-12 beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Sinabi ni Yukito sa mga taga-Nayon na ang tool na ito ay isang banal na instrumento na nilikha ni Master Matama, at hanggat sila ay sumali sa kanilang relihiyosong organisasyon at naniniwala kay Matama, ipagkakaloob ni Master Matama sa mga tagasunod ang instrumentong ito.
Nang marinig ito, ipinahayag ng mga tao sa lugar ang kanilang pagnanais na maniwala kay Matama, at sumali sa organisasyon. Sinabi ni Yukito kay Matama, na pagod, na magbigay ng planting machine at harvester pati na rin ang gasolina na kailangan sa bawat taganayong sumali. Nagrereklamo si Matama na aanihin ang kanyang buhay kapag nagpatuloy siya sa ganito. Sa kabutihang palad, mabilis na naka-recover si Matama, at nakakuha siya ng higit na banal na kapangyarihan dahil sa pagsali ng mga taganayon. Ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay nadagdagan sa 927 ngayon, at ito ay mas mabilis kaysa sa paraan na ginamit ni Yukito noon. Habang nag-iisip si Yukito kung ano ang susunod na gagawin, nakita niya si Alura na umiigib ng tubig mula sa isang malayong balon, at nabasa ito pagkatapos niyang mabagsak ang balde, na naging inspirasyon niya. Sa susunod na eksena, may nakalagay na gripo sa bahay ni Alura, at hindi na niya kailangang pumunta sa malayong balon para umigib ng tubig. Sa oras na ito, lumitaw si Laurel at dinala ang mga damit pang swimming sa dalawang nasa harap niya. Tumilitaw na si Yukito ay nagtayo ng isang modernong swimming pool para sa nayon, kung saan ganap na masisiyahan ang mga taga-nayon sa tag-araw. Tuwang-tuwa ang lahat, at ang naghihirap lamang ay si Matama. Tumalabas na sa ilalim ng mga utos ni Yukito, inilabas niya ang lahat ng tubig sa lupa at nag-install ng isang sistema ng tubig na tumatakbo para sa mga tahanan ng mga tagasunod. Dahil sa sobrang bigat sa trabaho, nauubusan na naman siya ng kanyang banal na kapangyarihan, at siya ay lubos na napagod. Sa kabutihang palad, ang kanilang pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan, at ang bilang ng mga tagasunod ay nadagdagan sa 1659, na naging dahilan upang si Matama ay makakuha ng higit na banal na kapangyarihan at ibalik ang kanyang pisikal na lakas. Bago maging masaya si Matama, bumulong si Yukito, ang susunod ay gusto kong iparamdam sa lahat ang kaginhawaan. Sa gabi, ang tavern, na orihinal na bihirang uminit sa kalagitnaan ng gabi, ay partikular na tumatalon ngayon dahil nag-install si Yukito ng mga ilaw sa tavern, kung saan maaari silang makakuha ng liwanag ngayon at mag-party sa tavern hanggang hating gabi. Bukod dito, ang bawat tagasunod ay makakakuha ng pagkakataong maglagay ng mga ilaw sa kanilang mga bahay, at lahat ay masisiyahan sa kaginhawaan na dala ng mga ilaw. Si Laurel ay nagdidisenyo din ng isang bunny girl costume para sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid na si Alura, na may intensyon na ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa gabi at isama ang kaginhawaan na binanggit ni Yukito. Mahiyain si Alura noong una, ngunit sa pag-iisip na ito ang ideya ni Yukito, unti-unti siyang naging matapang. Tiyak na ito ang pinakamasayang gabi na naranasan ng mga taga-nayon. Samantala, sa bundok, tinitingnan ni Yukito ang maliwanag na nayon, at bumuantong hininga na ang kuryente ay isa sa mga pinakadakilang imbensyon sa kasaysayan ng tao, salamat sa kung saan ang mga tao ay maaaring pagtagumpayan ang gabi. Lahat ay nag-e-enjoy sa gabi, maliban kay Matama. Siya ay napakahina sa sandaling ito, dahil muli niyang naubos ang kanyang banal na kapangyarihan. Nabigla rin si Klen sa tanawin sa nayon, at hindi niya maiwasang mapakumento na kahit ang emperador ay hindi pa nakakita ng ganoong kahangahangang tanawin, na higit na kahangahanga kaysa sa imperial na lungsod. Dahil sa sinabi ni Klen, na alerto si Bertrand. Paano malalaman ng isang taga-nayon mula sa isolation camp ang tungkol sa Imperial City at ang iniisip ng emperor? Sinabi ni Klen sa dalawa sa kanyang harapan na siya ay talagang nagtatrabaho sa palasyo ng imperyo noon. Habang sinasabi ito, hinubad niya ang kanyang mga damit, na walang marka, na kumakatawa na hindi siya taga-nayon mula sa isolation camp. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na siya ay nakatira lamang sa isolation camp ayon sa kanyang sariling mga ideya, at mas gusto niya ang buhay sa isolation camp kaysa doon sa Imperial City. Alam ni Klen na siya ay kumikilos na parang weirdo, ngunit sina Yukito at Matama pati na rin ang mga Diyos na madalas nilang pag-usapan, ay mas estranghero kaysa sa kanya. Hiniling niya kay Yukito na ipaliwanag kung ano ang Diyos. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinagot ni Yukito na ang mga Diyos ay matutukoy sa dalawang sitwasyon. Ang isa ay ang mga tao ay gagawa ng isang Diyos para sa pilitang ipaliwanag ang ilang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang isa pa ay ang ilang mga relihiyon ay lilikha ng isang Diyos upang maakit ang ilang mga tagasunod upang makinabang sila. Sa pagsasalita nito, naging curious si Yukito. Nauunawaan niya kung bakit wala silang pangalawang uri ng mga Diyos na binanggit niya, ngunit lubhang kakaiba na wala sila nitong una. Ibig sabihin, walang hindi maipaliwanag na mga kaganapan sa bansang ito. Sinabi ni Bertrand na ayon sa mga salita ni Yukito, ang Diyos sa bansang ito ay maaring ang emperador. Sapagkat ang lahat ng mga natural na pangyayari sa mundong ito ay naipapaliwanag ng assembly na direktang nagtatrabaho sa ilalim ng emperador. Hanggat umiiral pa ang assembly, hindi sila magkakaroon ng anumang hindi maipaliwanag na mga kaganapan. Nang marinig ang sinabi ni Bertrand, napaisip si Yukito. Dahil sa kuryente, sa loob lamang ng isang gabi, tumaas ang bilang ng mga tagasunod ni Matama hanggang 2008, na siyang bilang din ng lahat ng mga taga-nayon. Nang malapit ng magtungo si Yukito sa ibang mga nayon upang makaakit ng mas maraming tagasunod, nagmamadali na ibinalita ni Roy sa lahat na si Bertrand ay binihag ng isang babae. Sumunod, bumalik tayo sa kwento pagkatapos talunin ni Atar si Bertrand.
Iniisip ni Aethor na ang kakaibang nayon na ito ay malamang na magdulot ng banta sa Imperial City. Hawak ang isang tubo ng tubig, pinilit niya si Bertrand na sabihin kung ano ang nangyayari sa nayon. Kung hindi sasabihin ni Bertrand ang totoo, babawiin muna niya ang kanyang mga paa. Habang malapit ng saktan ni Aethor si Bertrand, lumitaw si Matama, na nagsasabi na siya ay isang Diyos at si Bertrand ay kanyang tagasunod, na parang kanyang pamilya. Trabaho niya na protektahan ang kanyang mga tagasunod. Nang marinig ni Aethor ang salitang pamilya, galit na galit siya sa salita. Pagkarating ni Yukito, sinabi sa kanya ni Bertrand na ang babaeng nasa harap niya ay ang maalamat na Archon, at dumating siya sa pagkakataong ito upang lipulin ang nayon. Si Aethor ay bumaril ng isang sinag ng enerhiya sa mga tao sa kanyang harapan, sa pag-aakalang ang gayong pag-atake ay sapat na upang sirain sila. Gayunpaman, nang mawala ang usok, nalaman niyang ang kanyang pag-atake ay naharang ng higanting bato sa kanyang harapan. Bago niya malaman kung ano ang nangyari, pinakawalan ni Matama ang kanyang banal na kapangyarihan, at nagpatawag ng maraming halimaw na parang tao, na pagkatapos ay sumugod patungo kay Aethor. Nagpupumilit si Aethor na pigilan ang mga pag-atake ni Matama, at hindi niya maisip kung paano magkakaroon ng napakalakas na puwersa maliban sa mga Archon. Malinaw, unti-unting hindi makatiis si Aethor sa parami ng paraming halimaw na parang tao na lumilitaw, at sa oras na ito, nagpatawag si Matama ng malaking barrier upang bitagin si Aethor sa loob. Masayang itinapo ni Matama ang sarili sa mga bisig ni Yukito, ngunit hindi nagtagal matapos siyang mapuno ng kagalakan, isang sinag ng enerhiya ang nagwasak sa barrier. Ngayon lang pala ay hindi ginamit ni Aethor ang kanyang buong lakas, at sa mga sandaling ito, sira na ang kanyang damit na may iba't ibang kakaibang braso na lumulutang sa kanyang katawan. Nang makita ito, tinawag ni Matama ang mga higanteng sawa upang salakayin si Aethor, at ang mga braso sa paligid ni Aethor ay sumambulat na may nakasisilaw na liwanag, na madaling sumisiksik sa mga higanteng sawa na ito. Si Yukito ay natakot dito, at ang kapangyarihan ni Aethor ay halos tulad ng isang bagay mula sa isang alamat. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na matatalo ni Matama si Aethor, at si Matama, na nakakaramdam ng emosyon ni Yukito, ay nagpa siya na ilabas ang pinakamalakas na atake. Habang binibigkas ni Matama ang mga kakaibang spell, maraming armas na may mga sandata ang lumilitaw sa likod niya, na mga sandata na pinagsasama-sama ang kapangyarihan ng milyon-milyong iba't ibang Diyos, at gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng ibang mga Diyos para labanan si Aethor. Matindi ang pagbangga ng kapangyarihan ng dalawa, ngunit wala pang 3 segundo, nawala ang mga brasong tinawag ni Matama. Sa palagay nila ay hindi karapat-dapat si Matama na gamitin ang kapangyarihang ito pagkatapos nilang makita na mayroon lamang siyang higit sa 2,000 na mga tagasunod, kaya umalis sila. Sa ganitong paraan, natalo si Matama at bumagsak sa lupa, habang si Aethor, na nasa himpapawid, ay malubhang nasugatan. Nagmamadaling sumugod si Yukito upang yakapin ang sugatang si Matama, at sa sandaling yun, lumitaw ang mga kasama ni Yukito. Pumunta sila rito para pangalagaan sila sa kabila ng mga panganib sa larangan ng digmaan. Nang makita ito, galit na galit si Aethor, at tila ayaw niyang makita ang mga taong nagmamalasakit sa isa't isa. Kaya't nagpa siya siyang ganap na sirain ang lahat ng nasa harap niya. Habang nagtitipon ang nakakatakot na kapangyarihan sa kamay ni Aethor, lumitaw ang isang malaking bola ng enerhiya, at pagkatapos ay itinapo niya ito sa malayong nayon. Habang sumasabog ang bola ng enerhiya, ganap na nawawasak ang nayon. Nang desperado na si Yukito, bumabaliktad ang mga bagay-bagay. Sa pagpitik ng daliri ng isang hindi kilalang tao, isang kakaibang liwanag ang kumikislap, at nalaman ni Aethor na buo pa rin ang nayon. Ilusyon lang pala ang lahat ng nangyari ngayon, at wala sa baryo ang pagsabog. Sa sandaling iyon, nagpakita si Klen at pinitik ang kanyang daliri. Sa isang kislap ng liwanag, siya ay nagiging isang batang babae. Sa lalong madaling panahon ay ipinahayag na si Klen ay ang Archon na si Loki, na pumipigil kay Aethor na pumunta sa nayon, at itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan upang manirahan sa nayon. Nang naguguluhan ang lahat sa nangyari, biglang lumipat si Loki sa tabi ni Yukito at tinanong siya kung gusto niyang patayin ang emperador. Nagpatuloy ang kwento nang lumapit si Loki kay Yukito at tinanong siya kung gusto niyang patayin ang hari. Nang marinig ang mga salita ni Loki, lahat ay nagulat at hindi makapaniwala. Kaya sinabi niya, ang ibig kong sabihin ay papatayin ko kaagad ang emperador. Nang marinig ito ni Aethor, galit na galit siya, na iniisip na nag-traidor si Loki, at pagkatapos ay inatake niya si Loki. Sa sumunod na sandali, agad na lumipat si Loki sa likod ni Aethor at tinusok ang katawan ni Aethor gamit ang isang matalim na blade. Nang maisip ni Aethor na malapit na siyang mamatay, pinitik ni Loki ang kanyang mga daliri, at agad na nagbago ang eksena. Si Aethor ay hindi nasugatan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakagapos. Ilusyon lang pala ni Loki ang lahat. Pagkatapos nito, sinabi ni Loki na dadalhin niya ang lahat sa lugar sa palasyo ng Imperial. Napakalakas ni Loki, kahit na hindi alam ni Yukito kung ano ang gustong gawin ni Loki, napilitan na lamang siyang pumunta sa palasyo ayon sa kagustuhan ni Loki.
Sa pangunguna ng Archon na si Loki, hindi sila pinigilan ng mga sundalo, at hindi nagtagal ay nakita nila ang Supreme Emperor ng mundong ito. Nang makita ni Atar ang emperador, mabilis siyang lumuhad at humingi ng tawad sa hindi pagpuksa sa isolation camp. Hindi sinisisi ng emperador si Atar, na sinasabi na matagal na niyang hinulaan ito. Napakakalmado kumilos ng emperador, at tila nakikita niya ang nasa puso ng mga tao. Kinukot siya niya si Yukito dahil sa kahangalan ng paglikha ng relihiyon para maniwala ang mga tao sa mga Diyos, at nakita na niya ang hindi mabilang na mga bansa na nakikipaglaban para sa mga Diyos at kalaunan ay napahamak. Nang makaramdam ng pagkagulat si Yukito na alam ng emperador ang tungkol sa mga Diyos, biglang may malakas na ingay sa tabi niya. Sinira ni Matama ang isang makina sa palasyo, at pagkatapos ay sinabi, "Sa palagay ko ang makinang ito ang gumagawa sa inyong lahat na lubhang kakaiba." Sa sumunod na sandali, ang emperador, na orihinal na nakaupo sa trono, ay naging isang kalansay, at lahat ng mga sundalong nagbabantay sa paligid ay nawala. Sa paliwanag ni Loki, sa wakas ay nalaman na nila ang nangyari. Lahat pala ng nakita nila kanina ay isang ilusyon na likha ng makina sa palasyo. Para naman kay Matama, hindi siya maaapektuhan ng ilusyon dahil isa siyang Diyos. Matagal nang namatay ang emperador, at ang makina sa palasyo ay hindi lamang lumikha ng mga ilusyon, ngunit maaari ring mag-isa na pag-aralan ng ekonomiya ng bansa, paglaki at pagbaba ng populasyon, at natural na mga fenomena, at pagkatapos ay harapin ito at ipaliwanag ito ng maayos. Sa daan-daang taon, kinokontrol ng mga makina sa loob ng palasyo ang lahat ng uri ng bagay sa bansang ito. Sa madaling salita, ang mga makina ay medyo katulad ng AI sa modernong panahon. Ang mga makinang ito ay palaging makakagawa ng pinakamahusay na plano upang pamahalaan ang bansa, kabilang ang pag-aayos ng end-of-life system upang panatilihing balanse ang populasyon. Hindi talaga maintindihan ni Yukito kung bakit napaka-advance ng mundong ito. Nang makita si Yukito na labis na nababalisa, sinabi ni Matama sa kanya ang katotohanang alam niya. Lumalabas na ang sibilisasyon ng tao sa mundong ito ay minsan nang nawasak, at sa mga nakaligtas na mga tao, mayroong isang organisasyon na nag-alis ng lahat ng paniniwala sa mga Diyos, at pagkatapos ay ginamit ang agham at teknolohiya upang likhain ang bansang ito na hindi kailanman mapapahamak. Marahil, sa pamamagitan lamang ng tunay na pamamahala sa bansa sa paraang makina ay mabubuhay magpakailanman ang mga tao. Kung bakit alam ni Matama ang lahat ng bagay dito, ito ay dahil ang mundong ito ay hindi isang isekai, ngunit ang hinaharap na Earth. Bago siya mamatay, nagnanais si Yukito na pumunta sa mundong walang mga Diyos. Matapos marinig ang hiling ni Yukito, ginamit ni Matama ang kanyang banal na kapangyarihan upang makita ang hinaharap, at sa wakas ay natuklasan ang sibilisasyong ito ng tao na walang mga Diyos makalipas ang 10,000 taon sa Earth. Kaya naman dinala dito si Yukito. Bahagyang nalungkot si Yukito nang malaman niya ang katotohanan, at hindi niya maisip na nawala sa kasaysayan ang panahon na kanyang ginagalawan. Hindi pinansin ang paliwanag ni Matama, sinimulan ni Loki na hikayatin si Matama na sirain ang lahat ng makina sa palasyo para hindi na umiral ang Imperial City at hindi na kailangang mag-alala ang isolation camp tungkol sa paghihiganti mula sa Imperial City. Sa sandaling ito, biglang inatake ni Yukito si Loki, at si Loki, na napakalakas, ay madaling nasupil ni Yukito. Lumalabas na ang patuloy na panghihikayat ni Loki kay Matama na sirain ang mga makina ay pumukaw sa mga hinala ni Yukito. Napakalakas ni Loki kaya bakit hindi siya kumikilos sa sarili ngunit hiniling kay Matama na sirain ang mga makina. Hinulaan ni Yukito na siguradong mayroong ilang uri ng mga makina na naglilimita sa lakas ni Loki sa palasyo, at ngayon ay tila tama ang hula niya. Pagkatapos ay pinilit niya si Loki tungkol sa kanyang layunin at kung bakit sinisira niya ang bansa. Sa paliwanag ni Loki, unti-unting nabubunyag ang kanyang nakaraan. Lumaki si Loki sa bansang ito na puno ng mga patakaran, at nasaksihan niya ang kanyang ama na sumasa ilalim sa end of life. Ilang segundo lamang ang lumipas nang ang buhay ng isang ama ay kinuha, at ang mga tao sa paligid ay nagpakita lamang ng kawalang interes. Sa opinyon ni Loki, kahit na ang mga mahihinang insekto ay may matinding pagnanais na mabuhay, at hindi niya maintindihan ang pag-uugali ng tao sa malugod na pagtanggap ng kamatayan. Nagsimula siyang maput sa bansang puno ng mga alituntunin at nagtataka kung bakit nilikha ng emperador ang gayong bansa. Matapos maging isang Archon, hindi sinasadyang nakatagpo siya ng impormasyon tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon. Noong panahong iyon, ang mga tao ay hindi pinangungunahan ng mga makina at namumuhay ayon sa kanilang sariling mga ideya. Naniniwala sila sa pagkakaroon ng mga Diyos, at ang kakaibang bagay ay ang mga pangalan ng mga Diyos na iyon ay eksaktong kapareho ng mga pangalan ng mga Archon, kasama ang kanyang pangalan na Loki. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng ito, at madalas na pumapasok sa kalapit na isolation camp na nagkukunwaring taga-Nayo na si Klen kapag siya ay nababagabag, dahil walang mga patakaran sa Nayo na ito, at ang mga tao rito ay malayang namumuhay. Akala niya ay mabubuhay siya ng ganito magpakailanman, hanggang sa lumitaw si Yukito sa Nayon. Natuklasan ni Loki na may kaalaman si Yukito na wala sa mga ordinaryong tao, at alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga Diyos.
mula noon, madalas na siyang manatili sa Nayon, at sa panahong ito, nasaksihan niya ang paglitaw ni Matama at ang mga bagong makina na dinala ni Yukito sa mga taga-Nayon, na tumulong sa paglago ng Nayon. Nalaman niya ang tungkol sa mga Diyos mula kay Yukito, at alam niya na kung mas maraming tagasunod ang mga Diyos, mas malakas ang kapangyarihan ng mga Diyos. Noong panahong iyon, may isang napaka-interesante na pangyayari. Natuklasan ni Yukito na dumarami ang mga tagasunod ni Matama, at nagpasya siyang bumuo ng isang doktrina, na mga bagay na nilalayo ng organisasyon na gawin, o mga bagay na dapat paniwalaan ng lahat ng mga tagasunod. Iminungkahi ni Roy na ang tela na tumatakit sa katawan ng kababaihan ay dapat mas mababa sa 10% ng ibabaw ng kanilang katawan. Sa ganitong paraan, maaaring maging sexy ang mga babae, at mas kaunti ang paglalaba. Sa huli, binugbog siya ni si Laurel. Pagkatapos, inalukdin ni si Laurel ang kanyang mga ideya para sa doktrina, iyon ay, ang kanyang kapatid na babae ay ang pinaka-cute sa bansa, at tamasahin ang alak. Labis na nabahala si Yukito nang makitang nagmumungkahi ang mga tao ng lahat ng uri ng kakaibang doktrina, at sa wakas, ang doktrina ni Klena, mabuhay ng malaya, ang pinagtibay ni Yukito, na lubos na nasisiyahan sa doktrina ni Klen, at pinuri siya bago umalis, ikaw ang pinakamapagkakatiwalaang tao sa Nayon. Ito ay nagpapaselos kay Matama. Pinaalalahanan niya si Klen na huwag akitin si Yukito dahil sa papuri nito, at si Yukito ang kanyang tagasunod. Nagulat si Loki nang makitang si Matama ay hindi naaapektuhan sa kanyang kapangyarihan at nasasabi niya na siya ay isang babae. Noon din ay may plano si Loki na dalhin si Matama sa palasyo para sirain ang mga makina. Nang maglaon, nagsagawa si Loki ng isang eksperimento kung saan ginawa niyang makita ng 10 taga-Nayon ang mga ilusyon sa kabilang Nayon, na kalaunan ay ginawa silang mga tagasunod niya. Sa kanyang pagtataka, lumakas ng husto ang kanyang lakas. Nahulaan ni Loki na ang mga Archon ay isang imitasyon ng mga Diyos, at normal na magkaroon ng mga kakayahan ng mga Diyos. Dahil nalaman niya ito, gusto niyang maging isang tunay na Diyos at sirain ang bansang ito na puno ng mga patakaran at paghihigpit, at ibalik sa mundo ang orihinal nitong kalayaan. Sinabi ni Loki sa lahat sa lugar na sinabi niya sa iba pang mga Archon na sisirain niya ang palasyo, at wala sa mga Archon ang lumabas laban dito. Ibig sabihin, ang mga Archon na ito ay pagod na rin sa mundo at gustong kumalap ng mga tagasunod at maging tunay na mga Diyos. Matapos makinig sa kwento ni Loki, nag-isip si Yukito saglit at sa wakas ay sumang-ayon sa ideya ni Loki na sirain ang Imperial City. Sa kanyang palagay, kung mananatili pa rin ang Imperial City, ang mga taga-Nayon ay hindi maiiwasan ang mamatay. Sa ilalim ng utos ni Yukito, inilabas ni Matama ang kanyang banal na kapangyarihan at ganap na sinira ang palasyo. Tuwang-tuwa si Loki. Ang pagkawasak ng Imperial City ay nangangahulugan ng pagdating ng isang bagong panahon ng mga Diyos. Tinanong niya si Yukito kung ano ang susunod niyang gagawin, at si Yukito, na hinawakan ang ulo ni Matama, ay nagsabi, "Tanging si Matama ang tunay na Diyos, at kayong lahat ay peke. Magpapatuloy siya sa pangangalap ng mga tagasunod para kay Matama upang labanan ang mga Archon na ito." Simula noon, ang Imperial City na namumuno sa bansang ito sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay tuluyan ng naglaho. Sa gabi, ipinagdiriwang ng mga taga-Nayon na wala ng sistemang end of life, at hindi nila kailangang matakot sa nakakatakot na Imperial City. Si Yukito lang ang nakakaalam na nagsimula na ang totoong krisis. Pagkatapos ng kanyang huling inumin, malapit nang umalis si Loki. Marahil kapag nagkita ulit sila ni Yukito, magkaaway na sila. Nang marinig na babalik si Loki sa Imperial City, mabilis siyang sinundan ni Bertrand, dahil ayaw niyang gawin ni Loki ang anumang gusto niya sa magulong Imperial City. Wala na si Loki, ngunit nanatili si Atar, na nawawala ng pag-asa dahil sa pagkawasak ng Imperial City. Habang si Atar ay nasa kawalan ng pag-asa, inaaliw siya ni Yukito na tutulungan niya itong talunin ng iba pang mga Archon, at sa pamamagitan ng pangangalap ng kapangyarihan ng iba pang mga Archon, maaari niyang buhayin ang konseho ng Imperial City. Nagtataka si Atar kung bakit handang tulungan siya ni Yukito. Sinabi ni Yukito kay Atar na nalulungkot siyang makita ang mga batang tulad ni Atar na umiiyak. Kaagad pagkatapos, personal niyang pinapakain si Atar ng ice cream, at ito ang unang pagkakataon na kumain si Atar ng ganoon kasarap na pagkain. Sinakop si Atar ng masasarap na pagkain at ng maamong lalaki, na isa ring mahalagang bahagi ng susunod na plano ni Yukito. Hindi nagtagal, ipinaalam niya sa mga taga-Nayon na ang kanilang relihiyon ay magpapatupad ng sistemang may dalawang Diyos, at si Atar ang magiging bagong Diyos. Ang kaibig-ibig na hitsura ni Atar ay agad na umaakit sa pagsamba ng mga taga-Nayon, at nagulat si Atar nang makitang ang kanyang kapangyarihan, na orihinal na hindi magagamit dahil sa pagkawala ng Imperial City, ay nagagamit na muli. Pagkatapos nito, unti-unting sumasama si Atar sa grupong ito. Sa ilalim ng kaayusan ni Yukito, sinimulan ni Atar at Matama na tulungan ang mga taga-Nayon ng iba pang mga isolation camp na alisin ang mga halimaw, at dalhin sila upang subukan ang masarap na pagkain at mga high-tech na tool sa kanilang Nayon. Sa lalong madaling panahon, nakakaakit sila ng isang malaking grupo ng mga tagasunod, at ngayon ay may higit sa 6,000 mga tagasunod sa kabuuan.
Kapansin-pansin, mas maraming tagasunod si Atar kaysa kay Matama, kaya medyo nagagalit ang bata. Habang nagmamadali nilang dinadagdagan ang bilang ng mga tagasunod, kumikilos din ang ibang mga Archon. Nakatanggap si Yukito ng balita na ang isang malapit na Archon na nagngangalang Dakini ay nagtatag ng isang bagong relihiyon na may higit sa 10,000 mga tagasunod. Upang maalis ang potensyal na banta, nagpasya si Yukito na manghimasok sa loob ng kaaway at sirain ito. Kaya pinili ni Yukito si Naroi, Matama, at Alural para lumahok sa plano. Pagkatapos nilang gumawa ng plano at makarating sa kuta ng relihiyon ni Dakini, laking gulat nila. Ang bawat tagasunod dito ay tinatalakay ang pakikipagtalik, tulad ng kung gaano karaming mga tao ang kanilang nakasama sa kama kahapon, at kung gaano karaming mga espesyal na postura ang kanilang ginamit. Hindi nakakagulat na ang relihiyong ito ay maaaring makaakit ng higit sa 10,000 mga tagasunod sa isang maikling panahon. Si Yukito at ang kanyang mga kasama ay sinalubong ng isang batang babae na may salamin na nagngangalang Rish. Isa siya sa mga administrador dito, at ang mga tagasunod dito ay gustong-gusto si Rish, na mukhang napakahusay ng mga kasanayan sa pakikipagtalik. Matapos marinig na apat na bagong tagasunod ang dumating, hiniling ni Rish kay Yukito at sa kanyang mga kasama na hatiin sa dalawang grupo, na bawat isa ay naglalaman ng isang lalaki at isang babae, upang makita si Dakini ayon sa pagkakabanggit. Sina Yukito at Alura ay nasa isang grupo, habang sina Roy at Mitama ay nasa isa pa, at sila ay dinala sa iba't ibang silid. Hindi nagtagal, nakita ni Yukito si Dakini, na isang cute na babae na may sexing katawan. Nang marinig si Yukito na gustong sumapi sa kanyang relihiyon, sinabi niya sa kanya na batay sa kanilang doktrina, pinapayagan silang ilabas ang kanilang pagnanasa anumang oras, at pagkatapos ay umalis siya. Sa sumunod na sandali, biglang uminit sina Yukito at Alura, at napuno ng kakaibang pakiramdam ang kanilang katawan. Isinubsob ni Alura ang sarili kay Yukito, na sinasabing may gagawin siyang kahihiyan sa kanya. Tila sila ay espiritual na kinokontrol ng kapangyarihan ni Dakini. Nang malapit nang mawala ng kontrol ang dalawa, biglang binugbog si Roy mula sa katabing kwarto. Lumalabas na ngayon lang ay naimpluwensyahan din si Roy ng kapangyarihan ni Dakini at gusto niyang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan kay Matama, ngunit sa kabutihang palad, si Matama ay isang tunay na Diyos at immune sa kontrol ng isip ni Dakini, at direkta niyang binugbog si Roy. Pagkatapos nito, kumalma ang lahat. Sa sandaling iyon, narinig ni Rish ang ingay at nagmamadaling lumapit upang tingnan, at mabilis na hinawakan ni Yukito si Rish at sinabihan siyang huwag ibunyag ang lahat ng kanyang nakita. Kakaiba, biglang na-imagine ni Rish na sinasamantala siya ni Yukito, at pagkatapos ay binasa ang sahig pagkatapos makaramdam ng labis na kasiyahan na maaaring nauugnay din sa kapangyarihan ni Dakini. Napaka-desperado ni Rish na sinasabing virgin ang sarili. Tinanong niya sila kung paano sila nagiging immune sa kapangyarihan ni Dakini, at nang marinig na si Matama ay nagsasabing siya ay isang tunay na Diyos, agad na lumuhad si Rish at nanalangin kay Matama na tulungan siyang sirain ang relihiyon. Tila may isa pang dahilan kung bakit sumapi sa relihiyong ito si Rish. Sa paliwanag ni Rish, sa wakas ay alam na ng lahat ang dahilan kung bakit bihasa si Rish sa mga intimate interaction. Hindi dahil may karanasan siya, kundi dahil mahilig siyang magbasa ng mga ipinagbabawal na libro, kung saan marami siyang natutunang kaalaman. Matapos sabihin ang ilang kaugnay na kaalaman sa ibang mga mananampalataya, siya ay napagkamalan bilang isang malibog na babae sa kanila. Hindi niya gustong mapaligiran ng mga pervert na ito araw-araw, at patuloy niyang iniisip na umalis sa organisasyong ito. Kaya naman nakikiusap siya kay Yukito na sirain ito. Iniisip ni Yukito na kung magagamit niya ang mahahalagang tungkulin ng organisasyong ito, mas madali niyang makakamit ang kanyang mga layunin. Habang nag-iisip si Yukito kung ano ang gagawin, nalaman ni Matama na bumababa ang bilang ng kanyang mga tagasunod. Lumalabas na habang wala siya sa Nayon, tinutulungan ni Atar ang mga taga-Nayon na talunin ang maraming halimaw, kaya ang mga tagasunod na naniniwala kay Matama ay bumaling kay Atar. Matagal nang hinulaan ito ni Yukito. Kapag umalis ang Diyos sa lugar na kanyang pinoprotektahan, ang kanyang mga tagasunod ay madaling maakit sa ibang mga Diyos. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mabilis na sirain ang organisasyon ni Dakini, at may plano si Yukito. Kiniling niya muna kay Rish na gamitin ang kanyang katayuan bilang isang mahalagang role sa organisasyon upang matulungan silang makuha ang tiwala ng ibang mga miyembro. Madalas na pumupunta si Dakini sa iba pang kuta ng organisasyon para sa pagpapatibay ng mga tagasunod, kaya may balak si Yukito na gawin habang wala si Dakini. Lumipas ang ilang araw, at si Dakini ay nagre-recruit ng mga tagasunod sa isang kalapit na Nayon, ngunit nalaman niya na bagamat ang bilang ng mga tagasunod ay dumarami, ang kanyang banal na kapangyarihan ay hindi gaanong tumaas. Noon pa lang, ilang followers ang nagrekomenda ng ilang item na ginagamit para sa intimacy kay Dakini, na sinasabing mas makakapagdulot ng kagalakan sa kanilang mga aktibidad. Nalaman ni Dakini na hindi pa niya nakita ang mga bagay na ito at mabilis na nagtanong kung paano nila ito nakuha. Nang malaman niyang si Rish ang nag-alok nito sa mga followers, tila may nahulaan si Dakini. Sa sandaling ito, tinuturuan ni Rish ang maraming tagasunod tungkol sa kaalaman at mga item ng mga matalik na pakikipag-ugnayan ng libre.
Ang mga tagasunod ay tila pumasok sa isang bagong mundo, at sila ay lalong sumasamba kay Rish. Ito ang dahilan kung bakit hindi bumuti ang banal na kapangyarihan ni Dakini, dahil maraming tagasunod ang lumilipat kay Rish. Ito ang mga plano ni Yukito, na humiling kay Mitama na gamitin ang kanyang mga banal na kapangyarihan upang lumikha ng marami sa mga item na ginagamit para sa intimacy sa Earth, at nagtuturo din kay Rish ng modernong kaalaman tungkol sa matalik na pakikipag-ugnayan. Ang mga followers ay mas madaling maimpluwensyahan ng mga taong nagtuturo sa kanila, at gusto niyang gamitin ito para makuha ni Rish na agawin ang mga followers ni Dakini. Nang bumalik si Dakini at natuklasan ang mga aksyon ni Rish, sa wakas ay napagtanto niya na ang dahilan kung bakit hindi tumaas ang kanyang kapangyarihan kamakailan ay ang pag-agaw ni Rish sa kanyang mga tagasunod. Ibinasura niya ang ugali ni Rish bilang pagre-rebelde. Kaya inaresto niya si Rish at Yukito, na nag-udyok kay Rish. Kapansin-pansin, si Roy, na umalis kamakailan, ay isa na ngayong matapat na tagasunod ni Dakini. Sinabi kasi ni Dakini kay Roy na kahit walang kapareha, napakagandang karanasan din ang paglalaro ng kanang kamay. Na brainwashed ni Dakini, ganap na nasakop si Roy. Hindi nagtagal, dinala si Rish sa lugar ng pagbitay, at parurusahan ni Dakini ang nagkanulo sa harap ng mga tagasunod, ngunit sa pagkakataong ito ay nagkamali siya. Si Rish ay umiiyak ng malakas, sinabi na ginawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang tulungan si Dakini sa pagpapatibay ng mga tagasunod, upang mas maunawaan nila ang mga ideya ni Dakini, at nawala siyang ideya na ipagkanulo si Dakini. Kung hindi naniniwala sa kanya si Dakini, mas gugustuhin niyang mamatay. Ang mga tagasunod na nanunood sa malapit ay humanga sa katapatan ni Rish kaya lahat sila ay nagsimulang humingi ng awa para sa kanya. Ang lahat ng ito ay plano ni Yukito. Hindi pa nagtagal, gumawa ng plano si Yukito na agawin ang mga tagasunod. Alam niya na ito ay ganap na matutuklasan ni Dakini, at nagsimulang sanayin ang mga kasanayan sa pag-arte ni Rish. Gusto niyang maniwala ang mga tagasunod na ito na si Rish ay talagang tapat. Kung determinado si Dakini na parusahan si Rish, mawawala ng tiwala sa kanya ang maraming followers. Napansin ni Dakini ang pangungutya ni Yukito at nahulaan na niya na lahat ng iyon ay plano ni Yukito. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Loki na mayroong isang tao na pipigil sa mga Archen na magtatag ng isang relihiyon, at si Yukito ay ang maaaring tao na ito. Hindi niya hahayaan na mawawala ng tiwala ang maraming tagasunod sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag parusahan si Rish pansamantala at sa halip ay ikulong sila. Matagal siyang nag-iisip na mag-isa sa kanyang silid. Kahit na gustong-gusto niya si Rish, hindi niya matitiis ang pagtataksil. Kaya ipinadala niya ang kanyang mga nasasakupan upang patayin ang mga taksil na ito ng lihim sa bilangguan. Dahil gumawa si Mitama ng maraming item at nawala ng maraming tagasunod noon, halos wala na siyang lakas, at si Yukito ay nasa napakadelikadong sitwasyon. Nadala na tayo ngayon sa alaala ni Dakini. Siya ay nilikha ng sinaunang maharlikang pamilya at ipinanganak na may kakayahang pukawin ang pag-ibig. Naisip niya na gagamitin ng hari ang kanyang mga kakayahan upang madagdagan ang populasyon sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga pagnanasa ng mga tao. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng hari na hindi niya dapat gisingin ang pag-ibig, ngunit alisin ang pag-ibig ng mga tao. Ang maharlikang pamilya ay hindi umaasa sa pagbubuntis upang magkaroon ng mga anak, dahil maaari silang magparami ng mga tao sa artificial na paraan. Tanging kapag ang lahat ng mga tao ay hindi na nagsilang ng mga sanggol sa kanilang sarili, ang maharlikang pamilya ay maaaring kontrolin ang paglaki ng populasyon sa artificial na paraan kaya nakokontrol ang mundo. Simula noon, araw-araw nang kumukuha ng larawan si Dakini sa mga tao gamit ang kanyang mala cellphone na gamit. Hanggat ang mga tao ay nakuhana ng larawan, ganap na mawawala ang kanilang pagnanais para sa pag-ibig, pati na rin ang kakayahang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan. Lumipas ang libu-libong taon, at ang mga tao ay nag-mutate na maging isang species na walang pag-ibig o kakayahang manganak. Kung magpapatuloy ito, mawawala si Dakini sa kahalagahan ng pag-iral. Kaya pinagsama-sama niya ang kanyang kaalaman tungkol sa matalik na pakikipag-ugnayan sa mga libro, umaasang magising ang pag-ibig na nakatago sa puso ng tao. Gayunpaman, ang mga taong nawala ng kakayahang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan ay hindi maintindihan ang kanyang mga aklat, at ang mga aklat na ito ay naban sa kalaunan. Lumipas ang maraming taon, at natagpuan ni Dakini ang isang batang babae na nagngangalang Toka, na gustong-gusto ang mga ipinagbabawal na aklat na ito. Napag-alaman na si Toka ay isang napakabihirang tao sa mundong ito, na maaaring umibig mula ng ipanganak. Nagustuhan din ni Dakini si Toka. Ang batang babae ay malayang namuhay ng may pagmamahal, hindi tulad ng mga tao na nawala ng sigla at namuhay na parang mga robot. Si Toka ay nananabik na manganak ng isang bata, at si Dakini ay naniniwala na ito ang dapat na maging katulad ng mga tao. Si Dakini ay palaging kasama niya sa paglaki. Gayunpaman, labis na kinasusuklaman ng mga naninirahan sa lungsod ang batang babae kaya kalaunan ay ipinatapon si Toko sa isolation camp bilang isang outlier. Simula noon, hindi na nakita ni Dakini si Toko. Tumalabas na ang mga naninirahan na ito ay pinalaki ng artificial, at natatakot sila kay Toko na palaging gustong manganak ng mga bata sa kanyang sarili.
Makalipas ang ilang taon nang makita muli ni Dakini si Toka, pinatay na siya ng mga taga-Nayon. Napaka-desperado ni Dakini at nangakong ibabalik ang mundo sa orihinal nitong estado. Nais niyang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga tao ay maaaring umibig, magsimula ng isang pamilya, at magkaroon ng mga anak. Sa pagtatapos ng alaala, bumalik tayo sa bilangguan kung saan nakakulong si Yukito. Habang ang mga subordinate na ipinadala ni Dakini ay malapit ng makipaglaban kay Yukito, lumitaw si Aitor kasama si Laurel at iniligtas sila. Sa sandaling ito, ang bilang ng mga tagasunod ni Aitor ay tumaas sa higit sa 6,000. Ang lahat ng ito ay plano ni Yukito. Sinadya niyang ilayo si Matama sa Nayon upang ang mga taga-Nayon ay maakit kay Aitor, na higit na malakas sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, magkakaroon ng mas maraming tagasunod si Aitor at magkakaroon ng higit na kapangyarihan mula sa kanila. Pagkatapos, oras na para sa huling pag-atake kay Dakini. Agad nilang nahanap kung nasaan siya at naglunsad ng pag-atake. Sa sandaling ito, nakita ni Dakini si Rish na may hawak na libro sa kanyang kamay, na dating kay Toka. Nang tatanungin na niya si Rish kung saan nanggaling ang libro, nag-ambala siya sa pag-atake ni Aitor. Nang naglalaban sina Aitor at Dakini, si Rish ay nagsasagawa ng iba pang mga gawain kasama si Matama, ngunit nagtataka siya kung bakit kanina lang ay binanggit ni Dakini ang pangalan ng kanyang ina. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ni Aitor at Dakini ay pumasok sa isang kasukdulan, ngunit ang lahat ay minamaliit ang lakas ni Dakini. Naka-absorb na siya ng higit sa 14,000 na mga tagasunod sa panahon ng labanan at madaling napabagsak si Aitor pagkatapos ng transformation. Nang maglaon, nahawa sila ni Dakini ng hindi mapigil na pagnanasa. Habang papalapit ang tatlong babae at niyakap ng mahigpit si Yukito, biglang nabibitak ang lupa at naguunat ang mga tentacles ng maraming halaman para paghiwalayin sila. Sa sumunod na sandali, nagpakita si Matama at Rish. Ngayon pa lang, sinabi ni Rish sa mga mananampalataya sa organisasyon na si Matama ang tunay na Diyos na may advanced na kaalaman sa matalik na pakikipag-ugnayan, at hindi lang niya tuturuan ang lahat ng bagong kaalaman, ngunit bibigyan din niya ang mga mananampalataya ng higit pang mga kagamitan. Sa kanyang prestihiyo sa organisasyon, bumuo si Rish ng isang bagong faction, na naging sanhi ng maraming tagasunod ni Dakini na lumipat kay Matama. Kaya, si Matama ay muling nakakuha ng makapangyarihang banal na kapangyarihan. Naisip ni Dakini na ang pagkawala ng ilang mga tagasunod ay hindi makakaapekto sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay talagang nawawala. Naalala pala ni Matama na sa mga kilala niyang Diyos ay mayroon ding Diyos na nagngangalang Dakini. Napagpasyahan niya na ang Dakini na ito ay ang archon lamang ng mundong ito na maaari lamang humiram ng kanyang kapangyarihan sa tunay na Diyos, kaya naglakbay siya sa mundo ng tunay na Diyos na si Dakini at nakiusap sa kanya na bawiin ang kapangyarihan ng archon. Naramdaman din ng tunay na Diyos na ang kamakailang pag-uugali ni Archon Dakini sa paggawa ng mga mananampalataya sa isang intimacy spree ay medyo labis, kaya ipinangako niya kay Matama na pansamantalang bawiin ang mga banal na kapangyarihan ni Archon Dakini. Sa makatuwid, kahit na ang kasalukuyang Dakini ay may malaking halaga ng mga mananampalataya, hindi niya magagamit ang banal na kapangyarihan. Sa wakas ay napagtanto ni Dakini na may mali at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Roy sa pintuan. Hindi nagtagal sa bilangguan, inabot ni Yukito kay Roy ang isang sulat na nagsasabing basta tinutulungan niya ang babae kapag nasa panganib ito, makukuha niya ang puso nito. Noon pa man ay may gusto na si Roy kay Matama, kaya naniniwala siyang kung tutulungan niya si Matama na pigilan si Dakini, aanihin niya ang pabor ni Matama. Habang pinipigilan ni Roy si Dakini, inaatake ni Aitor at tuluyang natalo si Dakini. Bagaman natalo, hindi pa rin maintindihan ni Dakini kung bakit siya, na may ganoong kalakas na kapangyarihan, ay mabibigo sa huli. Sinabi sa kanya ni Yukito na ito ay dahil siya ay palaging nag-iisa, habang siya ay may napakaraming kasama sa paligid. Pagkatapos, sa wakas ay dumating si Rish at tinanong si Dakini kung paano niya nalaman ang pangalan ni Toka, at si Toka ang kanyang ina. Nang marinig ito, si Dakini ay nahuli sa mga alaala na minsang sinabi ni Toka sa kanya na gusto niyang makahanap ng lalaking mahal niya, magkaroon ng sariling anak sa kanya, at hayaan ang bata na maging matalik na kaibigan ni Dakini. Si Rish ay anak ni Toka at ng lalaking minahal niya. Sa sandaling ito, nagising si Dakini at sinimula ng kanyang pag-amin. Hindi niya dapat ginawa ang mga tao na mahumaling sa pisikal na kasiyahan, at mawala ang kanilang pag-iisip tungkol sa tunay na pag-ibig. Hindi niya dapat inabuso ang kanyang mga kakayahan upang mahuli ang mga tao sa pagnanasa para sa intimacy, at hindi ito ang mundo na gusto niya. Nahuli si Dakini bilang isang bilanggu, at gusto ni Yukito na paniwalain ang lahat ng mga tagasunod ni Dakini kay Matama, ngunit tinanggihan siya ni Dakini. Mukhang wala pa siya sa side ni Yukito. Kung walang pahintulot ni Dakini, hindi nila mapipilit ang mga tagasunod na maniwala kay Matama. Di nagtagal, pinuntahan ni Rish si Dakini na nasa bilangguan. Sinabi niya kay Dakini na si Dakini at ang kanyang ina, si Toka, ay mabuting magkaibigan, kaya siya ay magiging sa panig ni Dakini na nakaantig kay Dakini. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Rish kay Dakini kasama si Yukito, na nakatali at parang isang masunuri na tuta sa ilalim ng kontrol ni Rish.
Sinabi niya kay Dakini na ganap na niyang kontrolado si Yukito at maaari na ngayong ipagpatuloy ng relihiyosong organisasyon ni Dakini ang mga aktibidad nito. Gayunpaman, ang organisasyon ay nahahati na ngayon sa dalawang faction, ang isa ay naniniwala kay Rish at ang isa ay kay Dakini. Gusto ni Rish na pagsamahin muli ang dalawang faction, at hiniling niya kay Dakini na pasanin ang malaking responsibilidad na ito. Sa huli, pumayag si Dakini sa kahilingan ni Rish. Ang lahat ng ito ay nasa plano ni Yukito, at ngayon tingnan natin ang kwento hindi pa nagtagal ang nakalipas. Ang mga tao ng faction ni Rish ay naniniwala na sa Diyos na si Matama, at hanggat ang lahat ng mga tao sa organisasyon ay sumasali sa pangkat ni Rish, maaari nilang makuha ang lahat ng mga tagasunod sa organisasyong ito. Kaya gumawa si Rish ng paraan, ibig sabihin, e-train si Yukito gamit ang parehong paraan ng pagsasanay ni Dakini sa kanyang mga nasasakupan, para isipin ni Dakini na si Rish ang may kontrol. Upang maging mas totoo, ang pagsasanay ni Rish ay naging napakabaliw, at inanyayahan pa niya ang magkakapatid na alura na sumali sa pagsasanay. Kinailangang tiisin ni Yukito ang lahat ng ito para makamit ang kanyang layunin. Bumalik sa kasalukuyang panahon, si Yukito at ang iba pa ay sumakay na sa karwahe pabalik sa Nayon, at pagkatapos ng operasyong ito, ang bilang ng mga tagasunod ni Matama ay umabot na sa higit sa 10,000. Hinulaan ni Yukito na nakita na ni Dakini ang kanyang panlilin lang ngunit pumayag pa rin para kay Rish. Sa sandaling iyon, nakatagpo sila ng halimaw na humaharang sa kanilang daan, ngunit madali itong natalo ni Aether. Sa mga araw na ito, ang bilang ng mga tagasunod ni Aether ay umabot na rin sa higit sa 10,000, na mas higit pa kaysa kay Matama, na labis na ikinagalit ni Matama. Nang siya ay malapit ng makipagtalo kay Aether, isang grupo ng mga halimaw ang lumitaw sa harap ng karwahe. Kahit na makapangyarihan si Aether, hindi niya kayang salakayin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Ang karwahe ni Yukito ay nabangga ng mga halimaw, at sa kabutihang palad, si Matama ay nag-cast ng mahika upang protektahan sila. Nang umalis ang mga halimaw, natuklasan ni Yukito na ang mga halimaw ay patungo sa Nayon. Sa oras na makarating sila sa Nayon, ito ay nawasak na ng mga halimaw. Sa kabutihang palad, ang mga taga-Nayon ay nakapagtago sa oras at ngayon ay ligtas. Ang Nayon ang kanilang base, at kung ito ay mawawasak, mahihirapan silang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Kaya, sa kahilingan ni Yukito at ng iba pa, si Matama ay gumawa ng spell upang maibalik ang Nayon. Upang ipagdiwang ang muling pagtatayo ng Nayon, ang mga taga-Nayon ay nagdaos ng isang salusalo. Sa sandaling ito, ang tanging taong nahihirapan ay si Matama. Kinailangan niyang gumamit ng maraming mana upang muling itayo ang Nayon, at ang banal na kapangyarihan na nakuha niya mula sa mga tagasunod sa pagkakataong ito ay karaniwang naubos na. Naisip ni Yukito na may mali sa pag-atake ng halimaw. Sa sandaling iyon, dumating ang isang taga-Nayon upang ipaalam sa lahat na muling lumitaw ang halimaw at nasa panganib si Roy. Nang matagpuan ng lahat si Roy, may bitbit siyang loli sa kanyang likod upang mailigtas sa pag-atake ng halimaw. Naka-atake si Aether sa oras upang patayin ang halimaw. Gustong suriin ni Roy ang kanyang mga sugat, ngunit itinapon niya sa lupa. Pagkatapos nito, ang loli ay nagkunwaring nasugatan muli at humingi ng tulong sa lahat. Nakita ni Yukito na may mali at hiniling kay Aether na suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, diretsyong niyakap ng loli si Aether at pilit na hinahalikan. Sa susunod na sandali, ganap na gumaling ang loli mula sa kanyang mga pinsala. Sinabi ng loli na siya si Archen Gaya na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw, at pumunta siya rito upang pag-usapan ang isang bagay kay Yukito. Bago ipagpatuloy ni Gaya ang kanyang pagsasalita, naglunsad si Yukito ng palihim na pag-atake para patumbahin si Gaya at itali siya. Kahit Archen din si Gaya, dalawa lang ang followers niya at mahina. Kanina, sinalakay ng halimaw ang karwahe ni Yukito dahil gusto niyang subukan ang lakas ni Yukito. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga tagasunod, siya ay mahina kaya ang halimaw ay sumugod sa Nayon ng walang kontrol, at maging siya ay inatake ng halimaw. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito sa pagkakataong ito ay gusto niyang talunin si Loki, na ngayon ay sinakop ang Imperial City. Nag-aalala si Gaia na magiging napakalakas ni Loki at sasalakayin niya ang iba pang mga Archen. Kaya naman gusto niyang makipagsanib puwersa kay Yukito. Curious din si Yukito sa kasalukuyang lakas ni Loki, kaya dinala niya ang lahat sa Imperial City. Lahat ng nandito ay nakagugulat sa kanya. Ngayon ang Imperial na lungsod ay napapaligiran ng isang mataas na pader, at lahat ng mga nilalang na sumusubok na pumasok dito ay inaatake. Habang papalapit sila, hinarang sila ni Bertrand, na natatakpan ng itim na baluti at mukhang kontrolado ni Loki. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Loki sa tabi ni Yukito, tinanong siya kung bakit niya dinadala ang isang grupo ng mga talo nandito. Hindi nasisiyahan si Matama, sinabing hindi siya talunan at mayroon na ngayong higit sa 10,000 na mga tagasunod. Napangisi si Loki pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Matama, at mayroon na siyang 1.12 million na tagasunod. Bagaman nagulat, sinabi ni Yukito, hindi ako makapaniwala na kakaunti lang ang iyong mga tagasunod.
Ngayon bumalik tayo at hindi na natin kailangang mag-imbestiga, Loki, kung maglakas loob kang manggulo ay papatayin kita. Pagkasabi nito ay umalis na siya kasama ang iba. Medyo nalilito si Loki. Napakalakas na niya ngayon, ngunit bakit hindi natatakot sa kanya si Yukito? Hindi nagtagal, bumalik si Yukito sa Nayon. Sa totoo lang, natakot talaga siya, at ang sinabi niya kanina ay para lang makatakas at takutin si Loki. Isinama nila si Bertrand sa pagkakataong ito, at sa paliwanag ni Bertrand, naunawaan nila sa wakas kung bakit napakaraming tagasunod ni Loki. Nang tuluyang nawala ng kaayusan ang Imperial City dahil sa pagkawasak ng Royal Family, ginamit ni Loki ang kanyang kakayahan upang lumikha ng ilusyon na umiiral pa rin ang Royal Family, upang ang mga residente ng Imperial City ay muling mamuhay ng maayos. Kaya naman nakakuha si Loki ng napakaraming followers. Ang katotohanan na si Loki ay may higit sa 1,000,000 tagasunod ay nagpapahirap sa lahat. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Yukito ang susi upang talunin si Loki. Sa palagay niya ang tunay na pananampalataya ng mga residente ay hindi para kay Loki kundi sa maharlikang pamilya, at nagulat siya nang malaman na ito rin ang magdadala kay Loki ng banal na kapangyarihan. Ngayon ay nalaman na nila ang tungkol dito, at nag-isip si Yukito ng isang magandang paraan. Siya ay nagnanais na lumikha ng isang Song Princess na minamahal ng lahat sa buong mundo upang makuha ang paghanga ng mga tagahanga at makakuha ng kapangyarihan ng pananampalataya. Sa ilalim ng kaayusan ni Yukito, hindi nagtagal bago mabuo ang unang banda sa mundo, at hindi nagtagal ay nakakuha ito ng malaking bilang ng mga tagahanga. Ang lead singer ng banda ay si Alura, at ang iba pang miyembro ay sina Aitor, si Laurel, at Gaia, na kamakailan ay dumating sa Nayon. Pakiramdam ni Mitama ay cute siya at mas bagay siyang maging lead singer, at nagreklamo siya na hindi siya pinayagan ni Yukito na sumali sa banda. Sa susunod na sandali, nalaman niya na ang kanyang banal na kapangyarihan ay tumaas, ngunit ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay pareho pa rin. Sinabi sa kanya ni Yukito na natuklasan niya na ang banal na kapangyarihan ng mga Diyos ay may malaking kinalaman sa pagkakaisa ng buong relihiyon bilang karagdagan sa bilang ng mga tagasunod. Walang musika sa mundong ito, at ang appearance ng banda ay lubos na nagpapayaman sa buhay entertainment ng mga tao, kaya naman ang banda ay mabilis na nakakaakit ng mga tagahanga. Dahil ang banda ay itinatag sa pangalan ng kanilang relihiyon, ang mga tagasunod na ito ay may higit na pakiramdam ng pagiging kabilang sa relihiyon at mas malakas na pagkakaisa, at iyon ang dahilan kung bakit mas malakas ang banal na kapangyarihan ni Metama. Isang kawili-wiling insidente ang nangyari sa pagbuo ng banda. Nais ni Bertrand na maging gitarista sa banda, ngunit dahil sa kanyang mahinang talento sa musika, siya ay tinanggihan ni Yukito. Nalungkot si Bertrand dahil nabigo siyang tumulong sa kanila, at inaliw siya ni Yukito, na sinasabi na kahit wala siyang magagawa, siya ay isang kailangan na tao sa organisasyon. Ngayon gusto ni Yukito na hilingin kay Bertrand na gawin ang isang bagay. Naantig si Bertrand kay Yukito at agad na ipinangako sa kanya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Yukito na sundan si Gaia ng palihim. Si Gaia ay isang bagong miyembro ng kanilang organisasyon, at hindi pa rin mapalagay si Yukito tungkol sa kanya. Nang sinusubaybayan si Gaia, natuklasan ni Bertrand na palaging pinupuntahan ni Gaia ang ilang mga bata at sinusubukang linlanggan sila sa pagbisita sa kanyang tahanan. Gayunpaman, gumagamit siya ng napakababang antas ng mga pamamaraan upang linlanggan ang mga bata na lahat sila ay hinahamak siya o natatakot. Nang maglaon, nalaman ni Bertrand na dumating si Gaia sa isang kalapit na bahay kung saan tinawag ng 5 maliliit na bata ang kanyang ina, at mayroon silang napakagandang relasyon. Sinabi ni Bertrand kay Yukito ang tungkol dito, at agad na nahulaan ni Yukito na ito ang relihiyosong organisasyon ni Gaia. Ang pinakamaliit na anyo ng relihiyon ay isang pamilya. Ang iba't ibang uri ng pamumuhay ng bawat pamilya ay maaaring ituring na mga espesyal na ritual ng relihiyon, at ang head ng pamilya ang pinuno. Pumupunta si Gaia sa lahat ng dako upang linlanggan ang mga bata sa bahay pati na rin ang pagtawag sa kanya ng kanilang ina, at kapag natatag na ang relasyon, ang mga tagasunod na ito ay ganap na tapat at may mahusay na pagkakaisa. Kahit kakaunti lang ang followers niya, magiging malakas ang kapangyarihan niya. Ayaw ni Yukito na nakatago sa paligid niya ang isang kakilakilabot na kalaban, kaya nagpasya siyang sirain ang relihiyosong grupo ni Gaia. Para magawa ito, kailangan niyang humanap ng tutulong. Kinaumagahan, nang hinihintay ni Yukito na lumitaw ang tao, bigla siyang niyakap ni Bertrand at sinimulang habaran siya, na may balak na gawin ang isang bagay na nakahihiya sa kanya. Lahat pala ito ay ginawa ni Dakini, na sadyang kinokontrol si Bertrand para asarin si Yukito. Sa kabutihang palad, lumitaw si Rish sa oras upang pigilan si Dakini na kontrolin si Bertrand, at agad na tumakas si Bertrand na nahihiya. Dahil kay Rish, nakipagkasundo si Dakini kay Yukito. Ang dahilan kung bakit nagpakita si Dakini dito ay pinakiusapan ni Yukito si Rish na dalhin siya dito. Gusto ni Yukito na gamitin ang kakayahan ni Dakini na kontrolin ang isipan ng mga tao para agawin ang pamilya ni Gaia. Sa una ay ayaw pumayag ni Dakini, ngunit sinabi ni Yukito sa kanya na malamang na ginagamit ni Gaia ang mga batang ito, at kung mawawalan sila ng halaga, ang mga inosenteng bata ay aabandonahin.
Iniisip ni Dakini ang mga inosenteng bata ng imperial na lungsod at sa wakas ay sumang-ayon sa kahilingan ni Yukito. Kaya sinimula na nila ang kanilang plano. Nakahanap ng dahilan sina Yukito at Mitama para pigilan si Gaya, dahilan para hindi siya makauwi pansamantala. Sinasamantala ni Dakini ang panahong ito para lapitan ang ilang bata sa pamilya ni Gaya, ngunit sa halip na gamitin ang kanyang kakayahang kontrolin ang isipan ng mga tao, ginagawa niyang magustuhan siya ng mga bata sa kanyang mga kilos, at sa kanyang mga pagsisikap, tatlong bata ang nagustuhan siya. Sa kasamaang palad, mayroong dalawang medyo mas matatandang bata na masyadong maingat kay Dakini. Minsang sinabihan ni Gaya ang dalawang bata na huwag lumapit sa sinumang estranghero. Gusto ni Dakini na akitin ang dalawang bata na makipaglaro sa kanya. Sa hindi inaasahan, sa susunod na sandali, ang dalawang batang ito ay nagpatawag ng mga halimaw. Dahil inilipat ni Dakini ang lahat ng mga tagasunod kay Rish, gamit ang banal na kapangyarihan ni Dakini ngayon, hindi niya kayang labanan ang mga halimaw na ito, at nahulog siya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Tumakas si Dakini kasama ang iba pang mga bata, at alam niyang napakahina niya para lumaban. Kinabol siya ni Kai at Sion, at sa isang pagbabalik tanaw, nalaman natin ang higit patungkol sa sistema ng Empire. Ang lahat ay ipinanganak na artificial, at sa isang tiyak na edad, ang mga bata ay itinalaga sa isang mag-asawa. Nakikita natin si Sion bilang siya ay nakatalaga, at kahit na walang espesyal sa kanyang mga magulang, lagi nila siyang inaalagaan, at naramdaman niyang mahal siya ng mga ito. Ngunit isang araw, tinawag ang kanyang ama para sa kanyang end of life, ngunit ayaw ni Sion na kunin ang kanyang ama. Nakikita ito ng mga gwardiya bilang pagre-rebelde laban sa sistema ng end of life, at sinabi ng kanyang ama na dapat siyang ipadala sa isolation camp dahil iba ang kanyang pagkilos sa ibang mga bata. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang pamilya at nakilala niya si Kai sa daan. Ang kanilang karwahe ay inaatake ng mga kakaibang hayop, ngunit naligtas sila ni Gaya, at kinumbinsi niya silang maaari silang magsimulang muli bilang isang pamilya kasama niya. Tumanggi si Sion na mawala muli ang kanyang pamilya, habang hinahabol nila si Dakini, ngunit nalaman nilang napatay na ang kanilang mga hayop, salamat kay Aether. Naisip ni Yukito na baguhin ang dalawang bata, ngunit biglang yumanig ang lupa at lumitaw si Gaya. Binalaan siya ni Yukito na alamin ang kanyang lugar, ngunit biglang nagpatawag si Gaya ng isang napakalaking halimaw. Sumugod sa kanya si Nakai at Sion, at masaya siyang hindi sila sumuko. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na sila kailangan, at lumubog sa lupa ang dalawang bata. Ang nilalang ay pinangalan ng Typhoon, at ito ay ipinahayag na may kapangyarihan na mas mataas kaysa sa mga Archon. Kinabol sila ng halimaw, at sinubukan ni Aether na pasabugan ito gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang halimaw ay hindi napinsala. Ang halimaw ay umaatake gamit ang isang putok ng enerhiya, ngunit pinagtagumpayan ni Mitama na harangan ito. Sinubukan ni Yukito na kunin si Mitama para gawin ang pagselyo upang alisin ang kapangyarihan ni Gaya, ngunit ipinaliwanag ni Mitama na hindi naiintindihan ng orihinal na Diyos ang mga salita, kaya hindi gagana ang pamamaraang iyon. Ang halimaw ay sumusugod sa kanila, ngunit sina si Laurel at Alura ay dumating sa tamang oras, at ang grupo ay nakatakas. Sinubukan silang habulin ang halimaw, ngunit salamat sa pagmamaneho ni Alura, nakatakas sila. Nagtataka si Aether tungkol sa nilalang, at binanggit ng isa sa mga bata na nagngangalang Yushi, ito ang pinakamalakas na halimaw ni Gaya. Nagtataka si Dakini kung paano niya makokontrol ang gayong halimaw na may dalawang tagasunod lamang, ngunit sinabi sa kanya ni Yushi na hindi ito nangangailangan ng anumang kapangyarihan upang makontrol, ngunit nangangailangan lamang ito ng mahabang panahon upang malikha. Nagtataka si Yukito kung paano niya alam ang napakaraming tungkol sa halimaw, at ipinahayag ni Yushi na nabasa niya ito sa isang aklat na ibinigay sa kanya ni Gaya mula sa nakaraang sibilisasyon. Nagulat si Yukito na nababasa at naiintindihan niya ang isang libro mula sa lumang sibilisasyon, kaya humingi siya ng pabor sa bata, ngunit biglang lumitaw ang halimaw mula sa ilalim nila. Sinubukan nilang makalayo, ngunit nahulog si Yukito sa trap. Nasaksak siya sa kanyang dibdib, at sinugod siya ni Mitama, ngunit pareho silang kinain ng halimaw. Umalis ang halimaw, at ang iba ay bumalik sa Nayon, ngunit hindi sila makapaniwala na wala na sina Yukito at Mitama. Gayunpaman, nagising si Yukito at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid. Ipinaliwanag ni Gaya na nasa loob sila ng kanyang halimaw, at ipinahayag niya na hindi siya mapatay-patay. Sinabi niya sa kanya na sinubukan niyang patayin siya ng mahigit 300 beses, ngunit patuloy siyang binubuhay ni Mitama, kahit na wala na siyang kapangyarihan. Samantala sa Nayon, tumangging sumuko si Alura, sa pag-iisip si Mitama ay isang Diyos, kaya hindi siya madaling mamatay. Nagsimulang magliwanag ang pendant na ibinigay sa kanya ni Yukito, at biglang lumitaw ang isang manika ni Mitama. Nagsusulat ito ng mensahe sa kanila, ngunit hindi nila naiintindihan ang wika. Gayunpaman, nababasa ito ni Yushi, na sinasabi sa kanila na ang lahat ay buhay pa, at sila ay nakulong sa loob ng halimaw na patungo sa Kapitolyo. Nagtataka si Yukito kung matatalo ba talaga ni Gaya si Loki, ngunit sa tingin niya ay magiging madali ito sa kanyang halimaw.
Tinanong niya siya kung alam niya ang tungkol sa mundo bago ang imperyo, at sa palagay ni Yukito ay napaka-advanced na mundo nito. Sinasabi ni Gaia na ang mga Archon ay kalahating biological na sandata ng tao na nilikha noong panahong iyon, ngunit sinabi niya na ang lahat ng iba pang mga Archon maliban sa kanya ay nawala ang kanilang mga alaala. Binanggit niya kung paano siya isinilang sa mundong pinamumunuan ng agham, ngunit may mga grupo ng mga tao na nagpumilit na mamuhay sa kalikasan, maging bumuo ng kanilang sariling mga komunidad, at ang kanyang ina ang pinuno ng isa sa mga komunidad na ito. Ginawa siyang Diyos ng kanyang ina sa pamayanan, ngunit ginamit lang niya siya bilang kasangkapan upang magkaroon ng higit na kapangyarihan. Ngunit sa huli, nagawa niyang makalaya, at siya mismo ang nagwasak sa komunidad. Pagkatapos noon, wala na siyang mapupuntahan, kaya kinuha siya ng gobyerno, at ginawa siyang Archon. Iniisip niya na ang lahat ng mga Archon ay may katulad na kwento ng pinagmulan, na tinatawag itong kanilang kalikasan, at sa tingin niya ay si Yukito ay katulad ng kanyang ina, isang taong nanlilin lang at nagsasamantala sa mga tao, para lamang mapalawak ang kanilang sariling kapangyarihan. Sa palagay niya ang kanyang nayon ay pawang biktima na niloko niya, at iniisip ni Yukito ang lahat ng mga bagay na ginawa niya, ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Alura, na tinatawag siyang kanilang mahalagang kaibigan. At nakikita natin silang lahat na tumatawag sa kanya, na nagsasabi na sila ay iniligtas niya ng paulit-ulit. Kaya sa pagkakataong ito, sila naman ang magliligtas sa kanya. Nagtataka si Gaia kung ano ang sinusubukan nilang gawin at nagsimulang mag-concert ang grupo. Habang nasa sabik ang mga taga-Nayon, lumalakas ang kapangyarihan ni Aether. Inihagis niya ang kanyang gitara kay Bertrand para pumalit, at pinuntahan niya ang halimaw ni Gaia. Nagagawa niyang sirain ang dalawa sa mga ulo nito, at ginamit ni Dakini ang kanyang kapangyarihan para tumulong, na naging sanhi ng pag-atake ng halimaw sa sarili nito. Mukhang maaari nilang patayin ang halimaw, ngunit sa palagay ni Yushi ay imposible ito, dahil ang halimaw ay muling bumubuo at umaatake sa pamamagitan ng pagsabog ng enerhiya nito. Tumangging sumuko si Alura, at nakita nila ang mga baging ni Metama na sinusubukang lumaban. Nagawa ni Metama na pigilan ang halimaw, ngunit sinabi niya kay Yukito na kung talagang magiging tagasunod niya ito, magkakaroon siya ng malaking kapangyarihan, at matatalo niya ito sa isang iglap. Sinabi sa kanya ni Yukito kung maaari niyang palayain siya mula sa kanyang mga pagkakagapos, pagkatapos ay maniniwala siya sa kanya ng totoo. Natuwa si Metama, at mabilis siyang napalaya, ngunit bigla niyang sinabing malabo ang kanyang memorya, kaya hindi niya naalala ang sinabi niya. Nagtataka si Gaia kung ano ang plano niyang gawin, at sinabi ni Yukito na tatapusin niya siya ng direkta, upang mapigil niya ang halimaw at mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Napabagsak niya siya, ngunit may lumabas na halimaw mula sa kanyang katawan, at itinulak siya nito palayo. Ang mga bagay ay mukhang masama sa labas, at iniisip ni Yushi kung paano sinabi sa kanya ni Yukito na siya na ang bahala kung may mangyari sa kanya. Sinabi niya sa kanilang lahat na lumipat sa ikalawang yugto ng kanilang plano, at si Aether ay tila nahihiya, ngunit sinabi ng mga batang babae na siya lamang ang kanilang pag-asa. Mag-isa siyang umakyat sa entablado, at umiiyak siya habang nagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga tagasunod sa paniniwala sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanila na oras na para umalis siya mula sa pagiging isang Diyos, at sinabi niya sa kanila na i-redirect ang kanilang debosyon kay Metama sa halip. Napansin ni Metama na dumarami ang kanyang mga tagasunod, at madali siyang nakalaya. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, nagsummon ng isang napakalaking halimaw na ugat upang labanan ang halimaw ni Gaia, habang si Yukito ay patuloy na nakikipaglaban sa kanya. Nagawa niyang magbagong buhay kaagad, at nagawa niyang itumbo siya. Nagulat siya na binabaliwala lang niya ang sakit, tinatawag siyang sira, at nakita natin si Metama na nakikipaglaban sa halimaw sa labas. Nahuli si Yukito, at plano ni Gaia na patayin siya hanggang sa masira ang isip niya sa sakit, ngunit bigla siyang sinaksak ng baging ni Metama. Sinabi ni Yukito na pinapanatili lamang niya ang kanyang atensyon, para lamang magawa ni Metama ang pag-ataking ito. Nawasak ang halimaw ni Gaia, na nagdulot ng malaking pagsabog, ngunit pinuprotektahan ni Metama si Yukito, at pinagtagumpayan nilang makalabas ng buhay. Nagmamadaling lumapit ang kanilang mga kaibigan, at natutuwa silang okay siya. Nilapitan si Gaia ng kanyang mga anak, at sinabi niya sa kanila na tapusin siya. Lumapit si Kai sa kanya, pero pinigilan siya ni Saiyan. Iniisip ni Gaia kung paano siya ginamit sa buong buhay niya, gusto niyang matapos ang lahat, ngunit nagtataka si Saiyan kung bakit niya sinubukang bumuo ng pamilya. Sa palagay niya ay dahil hindi siya nagkaroon ng tunay na pamilya, at naaalala ni Saiyan ang mga panahong pinagsaluhan nila, na gustong magsimulang muli, at sinabing maaari silang maging isang tunay na pamilya sa pagkakataong ito. Nagdiriwang ang lahat, at pinayagan si Gaia na manatili. Binalaan siya ni Yukito na magbehave, sinabing babantayan siya ni Kai para sa kanya. Iniisip ni Gaia na mapapanumbalak niya ito, ngunit tila nangako si Kai na magtatrabaho siya para kay Yukito. Nakita natin na may pagpupulong silang dalawa, kung saan sinabi ni Kai sa kanya na hindi siya makokontrol ni Dakini o ni Gaia, ngunit nalaman ni Yukito na ito ay dahil mahal niya si Saiyan. Kaya't sinabihan niya itong bantayan si Gaia para sa kapakanan ni Saiyan, para masiguradong hindi na siya muling sasamantalahin ni Gaia.
Sinabi ni Metama na si Gaia ngayon ay akin ang nasasakupan, ngunit hindi ito pinansin ni Gaia, at sinimulan niya itong dilaan. Napansin ni Yukito na si Metama ay may 30,000 na tagasunod, ngunit sa tingin niya ay higit iyon sa maaaring ibigay sa kanya ni Aether. Biglang lumitaw si Loki, binabati siya sa pagtalo niya kay Gaia. Nagtataka si Yukito kung may kinalaman siya sa mga tagasunod ni Metama, at inamin ni Loki na binigyan niya ng kapangyarihan si Metama para matalo ang halimaw ni Gaia. Sinabi sa kanya ni Yukito na huwag maliitin ang mga ito, ngunit inaasahan ni Loki ang kanilang pagbisita sa kabisera. Nakahanap si Yukito ng isang tahimik na lugar, at iniisip niya ang lahat ng nangyari, lahat ng mga pinagdaanan nila, at lahat ng mga pagkakaibigan na ginawa niya. Nanunumpa siyang gagawin niya ang lahat para protektahan ang Nayon, ngunit bigla siyang nabuhusan ng alak, at sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na hindi siya makakatakas mula sa party. Hinatak siya pabalik, habang pinipilit siya ni Metama na maging tagasunod niya, ngunit natutuwa siya na napunta siya sa mundong ito. Si Raima ay 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at misteryo. Pero bago siya napunta dito, siya ay dating isang normal na uring manggagawang lalaki na naninirahan sa urban Japan, nagpapaalipin sa isang corporate environment, sumusunod sa utos ng walang kakayahan na boss, nagtatrabaho sa isang mahirap na trabaho, at nakulong sa isang walang katapusang sirkulo ng paghihirap ng korporasyon. Isang araw, habang siya ay natutulog, siya ay nauwi sa pagbahing sa kanyang pagtulog, na humantong sa kanyang pagkahulog mula sa kama, at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng isang mesa, na humantong sa isang pagdurugo sa utak na ikinamatay niya sa kanyang pagtulog. Napakasamang paraan para mamatay, madidismaya si Truck-kun. Nagising siya sa harap ng 3 kakaibang tao, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan, at kahit na siya ay kinikilala ang kanyang pagkabigo sa gayong nakakahiya na kamatayan. Sinabi sa kanya ng mga Diyos na ipapadala nila siya sa isang alternatibong mundo, na puno ng mahika at pantasya, at doon siya mabubuhay ng ayon sa gusto niya. Mabilis siyang sumang-ayon dahil pagod na siya sa kanyang buhay sa Earth, at bilang regalo sa pamamaalam, ipinagkaloob din sa kanya ng mga Diyos ang kakayahang gumamit ng maraming anyo ng elemental magic, na isang medyo bihirang bagay. Ipinaliwanag nila na ilalagay nila siya sa katawan ng isang 8 gulang na bata, at mula roon, siya ay mag-isa na. Nagpaalam siya sa kanila, at agad na inilipat sa katawan ng isang bata, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar, na napapaligiran ng malalagang kagubatan at bundok. Naglalakad siya sa paligid ng isang puno at sinipa ito, pinutol ang puno sa kalahati at nalaman na ang kanyang katawan ay isang bata, ngunit ang kanyang isip at lakas ay napanatili mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad at ginalugad ang lugar, nakita niya ang isang kulay asul na slime, na agad niyang nagustuhan, at talagang cute ang mga ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang guidebook at natutunan kung paano gumamit ng magic na hahayaan siyang paamuin ang slime, at matagumpay niyang nagawang maging pamilyar ang slime. 3 na ang lumipas at si Raima ay comfortable pa rin namumuhay sa loob ng kagubatan na mag-isa. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng higit sa 1,000 iba't ibang uri ng mga slime at mahilig magsaliksik sa mga ito. Ang ilan sa kanyang mga slime ay nakakagawa ng lason, ang ilan sa kanila ay nakakapaghugas ng pinggan, at ang ilan sa kanila ay nakakapagtapon pa ng basura. Siya ay namumuhay ng isang mapagpalang buhay nitong 3 at ni isang tao ay walang nakilala. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, narinig niya ang isang grupo ng mga tao na sumisigaw at pumunta upang siyasatin ang problema, at napagtanto na ito ay isang grupo ng mga lalaki, na tila mula sa kabisera, at ang isa sa kanila ay nasugatan na nakahiga sa ibabaw ng sarili niyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya naman medyo kinakabahan siyang lumapit sa kanila, ngunit nang makitang ang isang tao mula sa grupo ay nasugatan sa moral na malayo sa anumang tulong medikal, nagtulak siya na lumapit sa kanila. Sa sandaling sinubukan niyang magsalita, hinugot ng isa sa mga lalaki ang kanilang espada, itinutok ito sa kanya. Mabilis niyang sinabi na mayroon siyang gamot at sinubukan siyang lapitan ng manggagamot mula sa grupo. Nilasahan niya ang likido at ipinahayag na ito nga ay gamot, mabilis na ipinakain ito sa nasugatan na lalaki. Sa lalong madaling panahon ang nasugatan ay nagsimulang huminga ng normal sa isang mahimbing na pagtulog. Nagpapasalamat sila kay Raima habang sinasabi nitong sundan siya. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga slime at mabilis na bumunot ang mga lalaki ng kanilang mga espada, ngunit sinabi sa kanila ni Raima na sila ay kanyang mga pamilyar. Narating nila ang isang bundok at nalilito, ngunit biglang nagsagawa ng mahika si Raima at isang nakatagong pinto ang lumitaw sa dingding ng bundok. Inaanyayahan niya ang lahat habang namangha sila sa katotohanan na ang 11 gulang na batang ito ay maaaring magsagawa ng gayong mahika. Ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Jamil, isang duke, na ikinagulat niya at agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. Sinabihan siya ni Jamil na bumangon dahil siya ang tumulong sa kanila.
Ang iba ay nagpapakilala sa kanilang sarili bilang Camille, Zeph, at Jill, at sinasabi sa kanya na ang nasugatan ay si Hiyos. Ipinaalam nila sa kanya na habang sinusubukang maglakbay sa kagubatan, inatake sila ng isang grupo ng mga bandido, at sa kasunod na pandarambong, nasugatan si Hiyos. Si Jamil ay tumingin sa kanya at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay napaka-curious na malaman kung paano ang 11 taong gulang na bata ay nakaligtas sa kagubatan na ito, dahil ang kagubatan na ito ay isang napakadelikadong lugar, kahit na para sa isang sinanay na tao. Gayunpaman, mabilis na nakabuo si Raimo ng isang kwento tungkol sa kung paano siya nakatira noon kasama ang kanyang mga lolo't lola, ngunit 3 taon na ang nakalilipas, pareho silang namatay at dito na siya nakatira mula noon. Kumuha si Camille ng ball ang kristal mula sa kanyang backpack at hiniling sa kanya na hawakan ito. Ipinaliwanag niya na kung hinawakan ito ng isang kriminal, ito ay magiging pula, kung hindi, ito ay mananatiling asol at bukod doon, sinasabi rin ito sa iyo ang tungkol sa edad, kasarian, at lahi din ng tao. Walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Raima ang bola at ito ay naging asul, ngunit nakabigla pa rin ito sa iba pang mga lalaki dahil ang kanyang mga estatistika ay napakataas para sa isang bata. Kinabukasan, gumaling si Hughes at nagpasya silang lahat na umalis. Nagpasalamat siya kay Raima at sinabi sa kanya na kung mayroon siyang anumang problema, kailangan lang niyang pumunta sa Kapitolyo at hanapin siya. Naghiwalay sila ng landas pagkatapos noon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magpaalam siya kay Jamil at sa kanyang mga tauhan, at habang nakahiga sa bukas na lugar na may mga slime, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya upang makita si Hughes na naglalakad palapit sa kanya kasama ang iba. Pero sa pagkakataong ito, mas marami na ang tao kaysa dati. Nilapitan siya ni Jamil, ipinakilala si Raima sa kanyang ama at sa kanyang asawa, na parehong tuwang-tuwa nang makita siya at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga tripulante. Ipinakilala din niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Elia, na halos kasing edad ni Raima. Hanga ang ama ni Jamil sa dami ng slimes na pinaamo ni Raima hanggang ngayon. Tinanong siya ni Elia paano magkasya ang lahat ng mga slime na ito sa isang maliit na bahay. Sumagot siya sa pagsasabing nagsasama-sama lang sila, at naging isang malaking slime. Siya ay nagpapatuloy sa pag-utos sa mga slime na magsama-sama. Daan-daang slime ang nagsasama-sama at naging napakalaking slime na lubos na ikinagulat ng asawa ni Jamil na isa ring salamangkero, at sinabi kay Raima na walang sinuman sa naitalang kasaysayan ang nakaaamo ng malaking slime. Iniimbitahan ni Raima ang lahat sa loob ng kanyang bahay at ipinakita siya sa paligid. Binigyan siya ni Jamil ng isang napakamahal at magarbong mukhang orasan na malugod na tinanggap ni Raima bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi rin sa kanya ni Jamil na bukod sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat, mayroon din silang kahilingan para sa kanya. Biglang bumangon si Elia at sinabi kay Raima na ang kanilang buong pamilya ay nagmula sa mga dakilang beast tamers at nais din niyang sumama sa kanilang hanay balang araw, ngunit hindi pa niya napaamo ang isang halimaw sa kanyang buhay at sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Raima, gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga slime mula sa kanya. Isinulat niya kung gaano karaming mga slime ang mayroon siya at pagkatapos ay sinabi na mayroong 2 uri ng slime na hindi nakilala sa alinman sa mga libro at kahit na ang kanyang ina, na isang napakatanyag na salamangkero at beast tamer, ay nagsabi sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mga ito o nakarinig ng slime na ganyan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kilala bilang ang cleaner slime at ang scavenger slime. Kinakain ng scavenger slime ang lahat ng dumi at gumagawa pa nga ng pataba para sa mga halaman, samantalang ang cleaner slime ay kayang linisin ang anumang uri ng dumi o dumi na nasa anumang bagay. Para ipakita kung gaano sila kagaling, hinugot niya ang isang piraso ng tela mula sa isang goblin na kanyang napatay. Ang tela ay sobrang maitim at madumi, ngunit sa sandaling ipasok niya ito sa loob ng cleaner slime, sinimulan niya itong hugasan, at pagkatapos ng ilang segundo, isang napakalinis na tela ang ginawa, na ikinagulat ng mga katulong ng pamilya ni Jamil. Dahil ayon sa kanila, ang goblin's grime ay isa sa pinakamahirap linisin. Ito ay lubos na nagpahanga kay Elia, na nagpasya na ang kanyang unang slime ay maging isang cleaner slime at hiniling kay Raima na bigyan siya ng mga direksyon upang mahuli ito. Siya ay mabilis na gumuhit ng isang mapa sa isang lawa, kung saan ayon sa kanya, ang mga slime ay nakikita ngunit sinasabi rin na kailangan nilang akitin ito. Kung walang pang-akit, ang slime ay hindi darating sa kanila. Medyo nahihiya siya nang magtanong siya tungkol sa pang-akit, ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na ang mga slime na ito ay naaakit sa iyong amoy sa katawan. Ang tanging paraan upang maakit sila ay ang paghuhugas ng iyong sarili sa bathtub, at pagkatapos ay kolektahin ang ginamit na tubig. Medyo napahiya si Elia, ngunit hinila niya ang sarili, at pumunta sa bathtub, determinadong hulihin ang kanyang slime anuman ang mangyari. Naghugas siya ng sarili, nag-iipon ng tubig, at lumabas kasama ang kanyang entourage sa lawa, habang si Raima ay nananatili. Sa oras na magsimulang lumubog ang araw sa gabi, bumalik si Elia kasama ang iba, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha, na nagpapakita ng mahalagang slime na kanyang nahuli. Masayang-masaya ang lahat at sabay-sabay silang kumain ng hapunan.
Tinanong ng ama ni Jamil si Ryan matungkol sa kanyang mga plano at sumagot siya na hindi pa niya talaga alam kung saan niya gustong pumunta. Hindi inaasahang inalok siya ng ama ni Jamil na sumama sa kanilang paglalakbay sa ibang lugar. Nagulat si Raima sa panukalang maglakbay kasama ang pamilya ng duke. Nang makita niya ang kanilang mga pagod na mukha, nagpasya siyang kagati ng bala at pumayag na sumama sa kanila. Kinabukasan, sinabihan nila si Raima na ikarga lahat ng kailangan niya sa bagon. Ngunit sa halip, tumugon siya na alam niya ang mahika sa pag-iimbak at literal na inilalagay ang lahat ng naruroon sa loob ng kanyang bahay sa isang mahiwagang imbakan na muling nakakagulat sa bawat taong naruroon dahil ang ganitong uri ng mahika ay isang hindi pangkaraniwang sining sa mga araw na ito. Bumaba si Raima sa basement sa huling pagkakataon upang magdasal sa mga estatwa ng mga Diyos na kanyang itinayo doon at ipinangako niya sa kanila na gagawa siya ng bagong set ng mga estatwa para sa kanila kapag narating niya ang kanyang destinasyon. Nakaupo siya sa loob ng bagon kasama si Jamil at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Mukhang magiging maganda ang lahat sa mga unang araw dahil nagagawa nilang maglakbay ng malalayong distansya bawat araw, maglagay ng mga tolde para sa gabi, gumawa ng masarap na pagkain sa tabi ng apoy sa kampo, at matulog sa ilalim ng mga bituin. Ngunit isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanila, isang putik na umaagos sa isang burol. Sinimulan ni Camille na tawagin si Jamil, at ipinaalam sa kanya na nagkaroon ng pagguho ng lupa at hindi na sila makakasunod sa ganitong daan, at ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay umikot, na kahit papaano ay magdagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. Narinig ito ni Raima at inilabas ang kanyang kapote, na ginawa niya sa tulong ng mga katangian ng water repellent ng slime at lumabas. Gumagawa siya ng barrier para sa iba pang mga lalaking nakatayo sa ulan, para hindi sila mabasa, at nagsimulang magchant ng ilang spells. Gumagamit siya ng kombinasyon ng earth magic para patagin ang landslide, at gumawa ng paraan sa ibabaw ng mga ito, na nagliligtas sa kanila sa maraming dagdag na araw ng paglalakbay. Si Jamil ay labis na nalulugod at nagpapasalamat muli sa kanya para sa kanyang tulong bago sila nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon na ang lungsod ng Silfall, at ang pamilya ng duke ay nag-alok kay Raima ng pagkakataong tumira sa kanila, na tinanggap niya. Ang mga minahan sa lungsod na ito ay naging pader ng kanilang mga dating pag-angat, at si Jamil ay may responsibilidad na ibalik sila sa kanilang dating kaluwalhatian. Sa unang araw, dinala ng pamilya ni Jamil si Raima sa simbahan, kung saan siya magpapabinyag at ipapakita sa kanya ang kanyang mga estatistika sa stat board. Pumasok siya, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang stat board, inilipat siya sa ibang espasyo, kung saan binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mga Diyos na nakatingin sa kanya. Sa una ay iniisip niya na siya ay namatay muli, at nagtanong kung siya ay patay na, kung saan ang mga Diyos ay sumagot na siya ay buhay at maayos, ang mga Diyos ay nais lang na makipag-usap sa kanya. Kaya't hinila nila siya palabas ng mundo sa maikling panahon. Binabati nila siya para sa mga tagumpay na naipon niya para sa kanyang sarili sa 3 taon na ito, at ipinahayag sa kanya na sinusunod nila ang bawat isa sa kanyang mga pagsasamantala. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit walang nakakakilala sa scavenger at sa cleaner slime ay dahil nilikha sila ni Raima. Sinasabi rin nila sa kanila na may mga pagkakataon na dati, nang dinala nila ang mga tao mula sa Earth pabalik sa mundong ito, at si Elia ay may mga ninuno mula sa kanyang ama at panig ng kanyang ina, na muling nagkatawang tao mula sa Earth. Mula sa panig ng kanyang ama, muling nagkatawang tao ang isang batang babae na gustong maging tagapagsanay ng hayop, at nauwi sa pagiging isa sa mga pinakadakilang beast tamers sa mundong ito, at mukhang nakakuha si Elia ng maraming gene mula sa kanya. Samantalang mula sa panig ng kanyang ina, muling nagkatawang tao ang mga Diyos ng isang lalaki na isang tamang otako, at humingi ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na walang kapantay ng sinuman sa mundong ito. Marami sana siyang masasamang gawain, ngunit napaka-awkward niyang umalis sa kanyang tahanan at namatay siya sa katandaan. Nagkwentuhan pa sila ng kaunti bago magpaalam ang mga Diyos at sabihin sa kanya na kung may anumang oras na gusto niyang makipag-usap sa kanila, maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang manalangin sa kanila. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang pananaw at suporta bago siya ibalik sa kanyang mundo. Tinatanggap siya ng pamilya ng duke nang lumabas siya ng silid, at ang ama ni Jamil ay nag-aalok sa kanya ng ilang payo. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at talentado para sa kanyang edad, na magdadala sa mga mata ng maraming mas mababa sa disenteng mga individual sa kanya, at magiging tungkulin niyang paghiwalayin ang mabuti sa masama, at piliin para sa kanyang sarili. Sinabi rin niya sa kanya na itago ang kanyang lakas hanggat maaari, at sumali sa isang guild upang mag-rank up at bumuo ng kanyang katayuan. Tinanong siya ni Elio tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika, at ang sikreto sa kanyang paghawak ng mahika. Ibinunyag niya na mayroon siyang magic capacity na 178,000, at ang prinsesa ay tumanggo sa kanyang ulo at ipinahayag na siya ay may magic na kapasidad na 200,000, na ikinagulat ni Raima. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong ipinanganak na may hindi likas na mataas na kakayahan sa mahika, kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang mahika, at napipilitang matuto ng mga paraan upang pamahalaan ang kanilang kakayahan sa mahika.
Ngunit sa ilang kadahilanan, si Raima ay nakakagamit ng mahikanang napakahusay. Pumunta sila sa isang lalaking nagpapaamo ng hayop na may iba't ibang uri ng mga tagapagsanay, ngunit tumanggi silang tanggapin si Raima, dahil ang tanging hayop na pinaamo niya ay mga slime, na walang gaanong kakayahang lumaban. Sinabihan ni Jamil si Raima na huwag masiraan ng loob dahil mas marami siyang katangian ng pakikipagsapalaran, tulad ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at survival instincts. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang adventurer's guild, kung saan kailangan niyang sumailalim sa isang pagsubok. Isang napaka nakakatakot na lalaki ang dumating upang subukan ang kakayahan ni Raima, at binigyan siya ng pana at palaso. Sinabihan siyang tamaan ang lahat ng 5 target nang hindi sumasablay ang isang arrow at umatras. Inilabas ni Raima ang kanyang mga arrow at sinimulang ishoot ang mga ito sa napakabilis na galaw. Nagtatapos sa pagtama sa bawat solong target ng walang kabiguan, at hindi lamang iyon, nagagawa rin niyang maabot ang bullseye sa bawat solong target. Ang susunod na gawain ay pagpapatama sa kanya ng maraming gumagalaw na target ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito sa halip na 5 target, magkakaroon ng 50 target. Ang mga target ay nagsimulang mabilis na bumaril mula sa makina, at sa sorpresa ng lahat, sinimula niya ang pagbaril sa kanila ng mas mabilis kaysa dati, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila ng walang kabiguan. Ang huling 4 na target ay binaril ng sabay-sabay, at sa sorpresa ng lahat, nagagawa niyang mag-shoot ng 4 na arrow ng sabay-sabay, na tinatamaan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, nang matapos siya, binato siya ng kutsilyo ng lalaki, na nagawa niyang saluin at ibinalik sa kanya, bago tumalon para salakayin siya. Ang lalaki ay nagsasabi sa kanya na huminto at ipaalam sa kanya na ito ay isang pagsubok ng kanyang kaligtasan ng buhay instincts, at siya ang unang isa na nakagawang hindi lamang umiwas sa pag-atake, ngunit sa pag-atake din pabalik. Ibinunyag niya na siya ang pinuno ng guild na ito, at sinabi kay Raima na siya ay tinanggap sa guild, at binigyan ng rank G para magsimula. Pinapayuhan din niya siya na suriin ang noseboard para sa anumang mga pagkakataon sa trabaho sa kanyang antas. Pumunta siya at nakita niya ang isa sa mga listahan ng trabaho na nangangailangan ng paglilinis ng bahay, at iniisip niya sa kanyang sarili na ito ang perpektong trabaho para sa kanya at sa kanyang scavenger at cleaner slimes. Kinuha niya ang trabaho, at kinabukasan, inimpake niya ang kanyang slime, at pumunta sa bahay. Isang babae na isang catwoman ang sumasagot sa pinto nang kumatok siya dito. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto, may mabahong amoy na lumabas sa bahay. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanya sa pagkuha ng trabaho, na nagpapahinala kay Raima sa laki ng kanyang problema. Ang pangalan ng babaeng pusa ay si Mia, at ipinaliwanag niya kay Raima na ang kanyang bahay ay itinayo sa tabi ng isang malaking basurahan, at isang araw, nang wala sa oras, ang pader ay gumuho at ang napakaraming basura ay dumaloy sa kanyang basement. Napakalaki ng basura kaya walang gustong magtrabaho dito, at mula noon ay namumuhay na siya sa paghihirap. Nakiusap siya kay Raima na huwag umalis pagkatapos makita ang lawak ng problema, at ipinangako niyang hindi. Pumasok sila sa loob ng bahay, at manghang-mangha si Raima sa dami ng basurang naipon. Siya ay nagpasya na ang tanging paraan upang mahawakan ang problemang ito ay magsimula sa simula. Bumangon siya at kinuha ang kanyang slime at pumunta sa katabing mga basurahan, kung saan inilabas niya ang kanyang mga scavenger slime upang harapin ang lahat ng naipon na mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga scavenger slime ang kanilang trabaho, at ginamit niya ang mga cleaner slime sa susunod, kasama ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang linisin ang bawat lugar sa mga dingding, hanggang sa magmukha itong bago. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa bahay ni Mia at nagsimulang gamitin ang kanyang slimes upang tanggalin ang lahat ng basura, bago i-disinfect ang lugar at gumamit ng cleaner slimes upang maging malinis ito. Kinagamit din niya ang kanyang earth magic para itagpi ang higanteng butas sa dingding, na labis na ikinatuwa ni Mia na nagsimula siyang umiyak muli. Pinirmahan niya ang form sa pagkumpleto ng trabaho, at nagdagdag pa ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagkuha ng trabaho. Bumalik siya sa guild at kinokolekta ang gantimpala. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nilapitan siya ng guildmaster na tinawag siya sa kanyang silid at naupo sila. Pinasalamatan niya siya para sa trabahong ginawa niya sa lugar ni Mia at humingi ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mga kalapit na communal toilet ay hindi pa nalilinis sa loob ng mahabang panahon at walang sino man ang handang humawak at harapin ang sitwasyon. Sa tingin niya ay si Raimo lang ang makahaharap dito kaya pumayag siya. Muli niyang dinadala ang kanyang mga scavenger at cleaner slime sa trabaho, at nagbihis ng protective gear bago pumasok sa malaking communal toilet. Sa sandaling bumukas ang gate, ang napakaraming usok na nagmumula sa nabubulok na bagay ay nagsimulang lumabas, ngunit siya ay nagpatuloy at pumasok sa loob. Siya ay ganap na nabigla sa kabigatan ng sitwasyong ito, at agad na kumilos. Sa kabutihang palad, dahil ang mga scavenger slime ay nakakuha ng napakaraming pagkain sa lugar ni Mia, mabilis silang lumaki at dumami, na nagpabilis sa gawain, ngunit tumagal pa rin ang napakalaking oras upang linisin ang isa sa 30 palikuran.
Sa oras na nadisinfect niya ang palikuran, napansin niyang may nakamamatay na lason na tumutulo, at mabilis siyang nakalabas. Tumawag siya ng isang pagpupulong kasama ang pamilya ng duke at ang guildmaster, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa sitwasyon. Nabigla sila sa balitang ito, at hindi makagawa ng plano dahil wala silang sapat na lakas ng tao upang linisin ang mga palikuran, lalo na ang isang taong handang pumasok sa banyo na may lumalabas na lason. Tiniyak ni Raima sa kanila na wala siyang kailangan, at siya lang ang papasok, dahil mayroon siyang sapat na mga estatistika ng resistance upang gumaling at makabawi ng mabilis. Nag-aatubili ang pamilya ng duke na payagan siya, ngunit nang wala silang makitang paraan, pumayag sila. Kiniling niya sa kanila na magtipo ng ilang mga adventurer at i-post ang mga ito, upang walang sinumang makipagsapalaran malapit sa banyo. Kinabukasan, nasa loob siya ng palikuran, at sinimulang linisin ang mga ito ng sabay-sabay, lumalabas sa gabi upang uminom ng ilang pampagaling na potion, pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Pagsapit ng umaga, natapos na niya ang kanyang trabaho, at sinalubong siya ni Mia, na isa rin sa mga adventurer na nakapost sa labas. Binabati siya ng lahat sa kanyang dakilang gawain, at umalis sa kanyang bahay. Ang paraan ng pag-alala niya sa kanyang nakaraang buhay sa pagtatrabaho ng lampas hating gabi ay normal para sa kanya kahit noon. Ang kanyang ina ay palaging naghihintay sa kanya nang hindi natutulog. Nakaramdam siya ng kirot habang inaalala ang walang laman na bahay noong namatay siya, at kung paano siya nalulungkot. Pumasok siya sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng buong pamilya ni Duke Jamil, at pagkakita sa lahat ng naghihintay sa kanya, naluluha siya at nagsimula siyang umiyak habang inaalo siya ng asawa ni Jamil. Nang magising si Raima kinaumagahan at bumaba na para mag-almusal, sinalubong siya ni Ilya ng masaganang pagkain, at humingi ng pabor sa kanya. Kiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng mahika na tinanggap ni Raima. At pagkatapos ng masarap na almusal, lumabas silang lahat dala ang unang piraso ng mahika na itinuro niya kay Elio na lumilikha ng mga bula sa tulong ng magic ng tubig at hangin. Sa una, siya ay may ilang mga problema dahil ang kanyang mga bula ay hindi kasing lakas ng sa kanya, at madaling mawala, samantalang ang kanyang mga bula ay napakalakas at nananatili sa kanilang aktwal na anyo sa napakatagal na panahon. Tinuturuan din niya ito kung paano mag-cast ng water magic upang lumikha ng iba't ibang hugis, at habang pinaglalaroan niya yun, hiniling niya naturuan ni Camille ang kanyang sarili ng ilang offensive magic dahil kulang siya sa mga kakayahang iyon sa ngayon. Siyempre si Camille ay sumang-ayon at nagsimula sa pagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng mga arrow ng apoy. Nakapagtataka, si Raima ay madaling makapaghagis ng mga arrow ng apoy, at sa halip na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsisikap na matutunan ito, sumulong na lang siya sa lahat ng iba't ibang uri ng offensive na mahika na alam ni Camille, tulad ng firewall, ice wall, ice arrow, water spiral, at iba pa. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Camille na itinuro na niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya at wala na siyang maituturo sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng mayordomo ng pamilya si Raima kung alam niya ang spatial magic, kung saan siya ay tumugon na alam niya ang ilang space magic tulad ng teleportation, at ang paglikha ng mga storage. Hiniling sa kanya ng mayordomo na ipakita ang kanyang kakayahan sa teleportasyon na kayang gawin ni Raima. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magturo sa warp magic, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa mas mahabang distansya. Tuwang-tuwa si Raima sa kanya, at natutunan niya ang warp magic. Sa paglaon, tinuruan din niya si Raima kung paano lumikha ng isang dimensional na imbakan na may oxygen sa loob nito, para madali siyang makapagdala ng mga kalakal, ngunit pwede din sa mga nabubuhay na nilalang. Kailangan ni Raima sa buong araw para malaman ang mahika na iyon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw, matagumpay na niyang nagagawa ang isang dimensional na storage magic, at ngayon ay may kakayahang dalhin ang lahat ng kanyang slimes ng napakadali. Kinabukasan ay naglakbay silang lahat sa mga minahan ng bakal ng lungsod, at si Raima kasama si Elio at ang kanyang kasama ay pumasok sa baras ng minahan upang alisin ang mga halimaw na sumasakop dito. Habang naglalakad sa mga shaft, sila ay napahinto ng isang higanteng cave mantis, na hindi isang napakalakas na halimaw, ngunit maaaring dumami ng medyo mabilis, kaya ang mga higanteng sangkawa ng mga ito ay maaaring maging isang problema. Ang iba ay nagpasya na hayaan si Elio na harapin ang solo cave mantis. Nagsimulang maglakad ang mantis patungo sa kanya at gumamit siya ng ice arrow, ngunit hindi niya nakuha ang pag-atake. Nagsimulang tumakbo ang mantis patungo sa kanya, ngunit bago siya nito maatake, nagawa niyang patayin siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isa pang ice arrow. Kinagamit ni Raima ang kanyang mga scavenger slimes upang linisin ang katawan, at sumulong sila. Bigla silang nakatagpo ng isang grupo ng mga cave mantis, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Raima na harapin sila. Tumakbo siya patungo sa kanila, inilabas ang kanyang mga punyal, at ginamit ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang sarili bago tumalon sa mga mantis, pinatay sila ng sunod-sunod. Inilabas niya ang kanyang slimes at nagsimulang maglinis nang may makita si Elio sa dikalayuan, at tumakbo siya patungo dito. Ito ay lumabas na isang metal slime na nakuha niya at ibinigay kay Raima bilang regalo para sa pagtuturo sa kanya ng paglalaro ng mahika.
Tuwang-tuwa si Raima sa regalo, at napatay nila ang natitirang mga halimaw na sumasakop sa baras bago lumabas. Habang sinusuri ang slime, may pumasok sa isip ni Raima, at sa wakas ay gumamit siya ng kombinasyon ng mahika upang kunin ang iron ore mula sa lupa at i-convert ito sa isang iron ingot. Nakagulat ito sa duke, at dinala niya si Raima sa isang mangangalakal sa lungsod, kung saan ipinakita ni Raima ang kanyang mga kakayahan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang magagandang bagay. Agad na pumayag ang trader na ibenta ang produkto ni Raima, at tiniyak ni Jamil na ang negosyante ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kinabukasan, tinawag ng Guildmaster ang isang grupo ng mga adventurer para sa isang pulong at sinabi sa kanila na ang susunod nilang trabaho ay ang pag-clear ng isa pang mineshaft na pinamumugar ng mga halimaw. Kinabukasan, siya ay sinundo sa isang karwahe mula sa kanyang bahay ng isang grupo ng mga adventurer, at dinala sa inabandunang mineshaft, kung saan sila ay binati ng Guildmaster. Pinaalis niya ang mga ito at ipinaalam na sa loob ng baras, haharapin nila ang isang bangkos ng mga cave mantis, cave rat, at cave bat. Kung mag-isa sila ay hindi isang problema, ngunit sa malalaking grupo, maaari itong maging isang malaking banta upang harapin. Ang mga adventurer ay pumasok sa loob, at habang naglalakad, napagpasyahan nila na ang mga halimaw na naninirahan sa lupa ay haharapin ng iba, habang ang mga lumilipad na halimaw ay haharapin ni Raima, dahil siya lang sa grupo ang nakakaalam ng offensive magic. Matapos i-clear ang lugar, iniiwan nila ang baras para sa isang maliit na pahinga. Ngunit pagdating nila sa labas, naramdaman nilang may mali at talagang ipinaalam sa kanila ng Guildmaster na isang grupo ng mga adventurer ang napalibutan ng humigit kumulang 500 goblins, at nasugatan ng husto. Sinabi niya sa lahat na ililigtas nila sila at talunin ang mga goblins. Lahat sila ay pumasok sa mga dungeon, ngunit sa pagtataka ng lahat, mali ang pagkalkula nito sa bilang ng mga goblins na kanilang haharapin. Sa halip na 500, mayroong higit sa 2,000 goblins. Ang mga adventurer ay nagsimulang mag-isali sa kanila sa labanan, ngunit dahan-dahan ang kanilang mga arrow ay nagsisimulang maubusan, at gaano man karami ang kanilang napatay, tila walang katapusan ang mga goblins. Nagpasya si Raima na takpan ang bawat adventurer sa loob ng isang soundproof barrier, at gumamit ng mga sound blast. Bago ilabas ang kanyang mga slime mula sa dimensional na imbakan, ang mga slime ay nagtatapos sa pag-atake sa lahat ng mga goblins at talunin sila. Bago sila makapagdiwang gayunpaman, ang commander ng mga goblins kasama ang isang grupo ng iba pang mga hobgoblins ay lumabas mula sa kuweba, ngunit si Raima, kasama ang kanyang mga slimes at ang iba pang mga adventurer ay nagawang ibagsak ang mga goblins nang hindi pinahintulutan ang sinuman na mapatay. Sa pagtatapos nito, lahat ay sakop ng mantsa ng goblin ngunit salamat sa mga cleaner slimes na mayroon siya, lahat sila ay nalinas bago tapusin ang quest at umuwi. Sa kanyang pagdating, nakipagkita siya sa pamilya ng duke, at sa sorpresa ng lahat, sinabi sa kanila na gusto niyang magukit ng sarili niyang landas mula ngayon, at salamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito ay patuloy siyang kumukuha ng tulong mula sa kanilang lahat, at wala siyang ginagawa sa kanyang sarili hanggang ngayon. Nakapaglakbay lamang siya sa lungsod na ito dahil ang pamilya ng duke ay magiliw na nag-imbita sa kanya na manatili sa kanila, at pagkatapos ay sila ang tumulong sa kanya na mabanyagan bago siya dalhin sa Beast Taming Guild, at pagkatapos ay ang Adventurers Guild. Sila rin ang nag-host sa kanya sa kanyang lugar na nagbibigay sa kanya ng pagkain, at kahit na sinasanay siya sa sining ng offensive magic at special magic. Tinulungan din siya ng mga ito na makilala ang mga ngalakal, upang makapagtatag siya ng sarili niyang negosyo. Ang pagkuha ng lahat ng mga pabor na ito mula sa pamilya ng duke habang wala silang gusto na kapalit ay nagpaparamdam sa kanya na parang inispoil siya ng lahat. At kung ito ay patuloy na nangyayari, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Tumingin si Jamil sa kanya at sinabing may pahiwatig na siya na balang araw ay masasabi niya yon. Gayunpaman, kapwa nalungkot si Elia at ang kanyang ina sa balitang ito, at sinubukan siyang pigilan na umalis, ngunit nanindigan si Raima, sinabi na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari, at sinuportahan siya ni Jamil, sinabi na ito ay mabuti para sa kanyang personal na paglago. Ang duke gayunpaman, naglagay ng ilang mga kondisyon sa lugar. Una sa lahat, bibisitahin mo sila isang beses kada buwan, para malaman nila na maganda ang lagay niya. Bukod pa riyan, patuloy kang magpapadala sa kanila ng mga liham bawat isang linggo na nagpapaliwanag sa kanyang mga pakikipagsapalaran at anumang mga pangyayari, at sa tuwing pupunta siya sa bayang ito, mananatili siya sa kanya. Pumayag siya sa kanilang lahat, ngunit lumapit din si Elia sa kanya na may isang huling kahilingan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 taon kapag siya ay makakakuha ng malaking bakasyon mula sa kanyang paaralan, at pagkatapos ay makita siya muli sa loob ng 6 taon, kapag siya ay gagraduate na. Sumang-ayon siya doon, at sinabihan ang tungkol sa lahat ng iba't ibang halimaw na maaaring makaharap niya, na hindi niya alam ay hindi pa siya nakipagsapalaran sa labas ng kagubatan. Sinasabi rin nila sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na ibon na may panahon ng pag-aanak sa lahat ng dako, at kilala na partikular na mahirap paamuin.
Ang mga balahibo nito ay isang mahalagang pag-aari, at bukod sa kanilang pang-ekonomiyang halaga, ang mga ito ay maganda lamang tingnan sa sandaling puna nila ang kalangitan. Nangako si Raima na babalik siya pagdating ng breeding season para masaksihan niya ang fenomenon na magkasama silang lahat. Tinanong ni Jamil si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, at sumagot siya na sa ngayon, magbubukas siya ng sarili niyang laundry business na may malaking pagkakataong magtagumpay. Dahil sa tuwing sasabit ang mga adventurer sa mantsa ng goblin sa kanilang gamit, napipilitan silang iwanan ang gamit at bumili ng bago. Ngunit kung maaari niyang hugasan ang mga ito ng malinis, ito ay makatipid ng lahat ng maraming pera. Pinayuhan siya ng ama ni Jamil na bisitahin muli ang negosyante para sa kanyang ideya, dahil baka matulungan siya nito. Bumisita siya sa mga ngalakal sa tabi ni Elia, at ipinakita sa kanya ang cleaner slime na lubos na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Tuwang-tuwa siya sa pag-asang kumita ng pera kasama si Raima, at inalok siyang sumali sa Merchant Guild dahil mayroon itong sariling mga perks. Sumang-ayon si Raima, kaya't dinala niya silang dalawa ni Elia sa isang matandang babae, na labis ding nagulat nang makita ang isang buong bagong lahi ng slime, at binigyan siya ng aplikasyon upang punan. Pagkatapos ay kumuha siya ng libro, binigyan siya ng mapa, at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan niya ilalagay ang kanyang tindahan. Siya ay nagdadalamati sa kanya sa kasalukuyang kalagayan ng tindahan ay napakasama, ngunit ang lokasyon ay napakaganda, at bibigyan niya siya ng magandang deal para dito. Pumunta siya sa lokasyon kasama ang mga ngalakal at si Elia, at tila nalulugod sa lokalidad. Dahil ito ay nasa isang napaka-central area, malapit sa Adventurers Guild, at iba pang industrial na lugar. Nagpasya siyang bilhin ang lokasyon at sinimulan niyang linisin ang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng acid slime para sirain ang lahat ng damo, at scavenger slime para linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay ang pundasyon ng kanyang establishment sa tulong ni Hughes at ng iba pa. Nang natapos na ang konstruksyon, humingi siya ng tulong sa mga adventurer, at sinimulan niyang pinturahan ang buong gusali. Sa wakas, nang natapos na ang gusali sa tulong ni Elia, gumawa siya ng damuhan sa harap ng gusali upang mabigyan ito ng kaunting personalidad. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang pumunta sa simbahan, at dinala sa makalangit na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito isa lamang sa mga Diyos ang available, habang sinabi niya na ang iba pang dalawa ay nagpiknak sa Earth. Sinabi niya sa kanya na wala silang gaanong oras upang mag-usap, at pinayuhan siya na malaman na siya ay nasa kanyang anyo pa rin, at kahit na siya ay may utak ng isang may sapat na gulang, nararamdaman pa rin niya ang mga emosyon tulad ng isang bata, at baka matabyo na nila siya kung hindi siya mag-iingat. Gayunpaman, bago siya makapagtanong sa kanya tungkol sa mga detalye, siya ay dinala pabalik sa kanyang mundo. Pinangalanan ni Raima ang laundry service ng Bamboo Forest, at nagdaos ng isang higanteng piging, na nag-iimbita sa lahat sa paligid na makita ang kanyang natapos na negosyo isang araw bago ang grand opening. Kinabukasan, nagtatrabaho siya ng husto kasama si Elia, at ang kanyang mga kasambahay upang magluto ng pagkain para sa lahat. At habang ginagawa ito, tinawag siya ng negosyante, na nagdala ng dalawang perspective na katulong para sa kanya. Ang tulong pala ay isang pares ng kambal. Mukhang nangangamba sila kay Raima dahil 11 lang ang edad niya, at nakapagtayo na siya ng negosyo. Dinadala niya sila sa paligid ng gusali, ipinapakita sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay. Ipinaalam niya sa kanila na kailangan nilang ibigay sa mga customer ang mga sako, upang mailagay nila ang lahat ng kanilang mga damit sa mga ito, at pagkatapos ay ibigay sa kanila para sa paglalaba. Ang mga sako ay kailangang ihatid sa silid sa likod, na puno ng mga cleaner at mga scavenger slime na mabilis na nililinas ang lahat ng dumi at dumi sa damit, bago ipadala ang mga ito sa metal slime na nag-aalis ng lahat ng mga kulubot at ginagawang malutong ang mga damit na parang pinlansya na sila. Ipinaliwanag din niya na walang tubig ang sangkot sa negosyong ito sa paglalaba dahil kinakain lang ng mga slime ang dumi, kaya hindi na kailangang patuyuan ang mga damit. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanila na tulungan siya sa handaan, dahil dumating na ang mga panauhin. Lahat ng kakilala niya ay dumarating para sa kapistahan, at ang kambal ay nagulat sa kung gaano ang tiwala ng mga taong ito kay Raima. Pagkatapos ng kapistahan, ipinakita sa kanila ni Raima ang tirahan nila, at tinanong sila kung gusto nilang magtrabaho kasama niya. At sinabi nila sa kanya na hindi sila sigurado noong una, ngunit ngayon ay iniisip nila na marami silang matututunan mula sa kanya, at gustong magtrabaho para sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening, ngunit hindi masyadong optimistic si Raima dahil hindi pa niya na-i-advertise ng maayos ang kanyang lugar. Nagpasya siyang pumunta sa Adventurers Guild para mag-post ng ilang advertisement para sa kanyang negosyo sa paglalaba, at laking gulat niya nang makitang nag-post na si Mia ng poster na nag-a-advertise sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tumingin siya sa notice board at nagpasyang kunin ang isang quest, dahil sa tingin niya ay magiging walang laman ang kanyang araw. Pumunta siya sa isang mine shaft at inalis ang ilang halimaw habang kinukolekta ang mga damong kailangan niya para sa quest. Bumalik siya sa guild para kunin ang reward at bumalik sa Bamboo Forest. Lumingon siya sa isang sulok, at laking gulat niya nang makitang ang kanyang establishment ay puno ng mga tao.
Ni hindi siya makapasok dahil sa pagmamadali, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang warp magic para makapasok. Mabilis siyang bumalik sa trabaho at sinimulang ilagay ang labada sa lugar. Nang matapos ang araw at wala na ang lahat, laking gulat niya kung gaano karaming tao ang dumating ngayon, at napagtanto niyang walang oras na magpahinga ang kambal sa buong araw. Nagpasya siya na kukuha siya ng mas maraming manggagawa sa lalong madaling panahon. At kinabukasan, binisita niya ang matandang babae mula sa Merchants Guild, at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mungkahi kung paano makakuha ng mas maraming manggagawa. Ang sumunod na araw sa Bamboo Forest ay mas mahusay kaysa sa una. Mas dumami pa ang mga customer, at mukhang nasiyahan talaga sila sa paglilinis na ibinibigay niya. Napagtanto niya na kung patuloy na tumataas ang kanyang negosyo sa proporsyon na ito, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming individual para magtrabaho para sa kanya. Kaya bumalik siya sa guild para makipagkita sa lahat ng potensyal na empleyado. Pumasok siya sa silid na puno ng mga taong may iba't ibang edad na gustong magkaroon ng trabaho. Ngunit nang makita nila si Raima, nagulat sila. Napagtanto ni Raima na hindi maraming tao ang gustong magtrabaho sa ilalim ng 11 taong gulang na bata, gaano man siya ka-successful. Bukod pa riyan, ipinaalam pa niya sa mga kandidato na kung pipiliin nilang magtrabaho para sa kanya, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga slime na tretuhin din bilang ibang mga empleyado. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanila na sino man sa kanila na nagdesisyon na ayaw na nilang magtrabaho ay maaaring umalis kung gusto nila. Sa sandaling sinabi niya yon, halos lahat ng tao ay lumabas ng silid, bukod sa isang batang babae at isang mas matandang lalaki. Tinanong niya kung mayroon silang anumang mga problema sa pakikipagtulungan sa kanya, at sinabi nila na wala. Nagpakilala sila bilang Fee at Lee, isang mag-ama mula sa isang kalapit na bansa, na pumunta dito upang maghanap ng trabaho. Ipinaalam din nila sa kanya na ang isa sa mga binti na ito ay nabali, ngunit sinabi sa kanila ni Raimo na hindi ito dapat maging problema. Gayunpaman, napansin niya na pareho silang may dalang mga nakatagong armas, at hinarap sila tungkol dito. Nagulat sila na napansin niya ito, at agad na nagtatanggol. Ngunit hindi nagtagal ay huminahon sila at sinabi sa kanya na sila ay mga dating assassin na inupahan ng kalapit na bansa. Ngunit napatay ang kanilang amo sa digmaan, at kinailangan nilang takasan ang bansang iyon. At ngayon ay tuluyan na nilang iniwan ang buhay ng pagiging assassin. Humihingi sila ng paumanhin sa kanya sa pagtatago ng katotohanan, at sinabi sa kanila na aalis sila. Ngunit sinabi ni Raima sa kanila na wala siyang problema sa kanilang nakaraan, at handang kunin sila kung gusto nilang magtrabaho. Parehong nabigla ang mag-ama, at sinabi nila sa kanila na siyempre payag silang magtrabaho. Tinanong sila ni Raima tungkol sa kanilang sweldo, ngunit sumagot sila na ang gusto lang nila ay kahit anong pwede na matirahan, iyon lang. Sumagot si Raima na magkakaroon sila ng sariling dormitoryo at malaking sweldo. Bukod sa tulong, kinukuha din niya ang mga ito bilang mga gwardya para sa establishment, dahil sa kanilang background sa militar. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa kanya sa pagkakataon. Dinala niya ang mga ito sa Bamboo Forest na gaya ng dati, punong-puno ng mga customer. Ipinakilala niya ang mga ito sa kambal, sina Carla at Callum, at nagsimula na silang magtrabaho. Pagkatapos ng maghapong trabaho, dinala niya si Fee at Lee sa likod na silid at humiga, bago inilabas ang kanyang hilang slimes. Si Fee at si Lee ay hindi pa nakakita ng ganoong slime, kaya nagtanong sila tungkol dito. Nagpasya si Raima na bigyan sila ng isang demonstrasyon, at hinahayaan ang isa sa mga hilang slime na pagalingin ang binti ni Fee sa loob ng ilang segundo. Siya ay bumangon at nabigla nang malaman na ang kanyang binti ay ganap na gumaling, at ang parehong sina Fee at Lee ay nagsimulang maluha, na nagpasalamat sa kanya na sinabi na ang isang manggagamot ay humihingi ng kayamanan upang pagalingin ang kanyang binti. Kinabukasan, muli, ang Bamboo Forest ay dinagsa ng mga customer, at napagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya bumalik sa guild at humiling ng mas maraming manggagawa at isang tagapagluto. Kinabukasan, pumasok siya upang makipagkita sa mga bagong manggagawa, at lumabas na tatlong babae mula sa parehong nayon na nagngangalang Fina, Maria, at Jane. Natanggap rin ang isang babae na nagngangalang Selma na tagapagluto, na dating nagtatrabaho sa isang inn. Tuwang-tuwa silang lahat na makatrabaho siya. At sa kahangahangang luto ni Selma, lahat ay masaya at kontentong nagtatrabaho para kay Raima. Kinabukasan, binisita niya ang negosyante, na nagsabi sa kanya na gusto niya ng mas maraming waterproof na tela dahil paparating na ang panahon para sa pangangaso ng palaka at gusto ng mga tao ang mga damit na hindi tinatabla ng tubig. Tinanggap niya at nagsimulang pumunta sa baras ng abandonadong minahan para gawin ang tela, at sinamahan pa siya ni Elia, na gustong magsanay ng kanyang violin, habang ipinapaliwanag niya na ang mga espesyal na ibon na nakikita sa panahon ng pag-aanak ay maaari lamang mapaamo ng mga tulong ng musika. Gumagawa din siya ng manika para kay Elia at sa kanyang buong pamilya. Ang Bamboo Forest ay tumatakbo ng walang sagabal, salamat sa pagsasama ng mga dagdag na empleyado, na nagbibigay kay Raima ng oras upang gawin ang quest at bisitahin ang baras ng minahan upang gawin ang tela. Ginagamit din niya ang scavenger slime para sanayin ang sarili sa labanan.
Pagbalik niya sa Bamboo Forest, tumawag si Callum at ipinaalam sa kanya na naging triple na ang kanilang kinita, na ikinagulat ng lahat. Biglang naalala ni Raimo na hindi pa nga niya sila nabibigyan ng kahit anong rest days o paid holidays. Siya ay mabilis na nag-aayos ng isang grupo ng mga paid holidays para sa mga kawani, na maaaring gawin nila sa isang cycle. Nakagulat ito sa mga kawani dahil sa mundong ito ay walang konsepto ng mga paid holidays. Ang lahat ay labis na natutuwa tungkol sa pag-unlad na ito, at nagsasabing hindi pa sila nakatrabaho ng isang taong napakabuti. Kinabukasan, muli siyang bumisita sa guild, at sa pagkakataong ito ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na kamakailan, mayroong isang grupo na nakakita ng isang bihirang lahi ng slime at gustong ibenta ito. Pumunta sila sa Beast Tamer Guild, tumanggi silang bilhin ito. Mabilis na nakuha ni Raima ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan at binisita sila. Nalungkot silang lahat sa katotohanang hindi nila naibenta ang slime, ngunit binili ito ni Raima mula sa kanila sa napakagandang presyo, na nagpasaya sa magkabilang panig. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa minahan, at pinaamo ang bihirang slime, na lumalabas na isang blood slime na sumisipsip ng dugo mula sa mga organismo. Pinuntahan niyang muli si Elio, na nagsabi sa kanya na samahan siya sa susunod na araw, dahil matututo siya ng mahika mula sa kanyang pamilya. Sumama si Raima sa pamilya ng duke at may napakakagiliw-giliw na aral sa pagpapaamo ng iba't ibang hayop. Nalaman din niya na ang asawa ni Jamil ay isang mahusay na tamer, at napaamo ang higit sa 100 napakadelikadong lobo na uri ng hayop, at ang ama ni Jamil ay mas kahanga-hanga, dahil mayroon siyang humigit kumulang 20 tamed dragon sa ilalim ng kanyang utos. Sa wakas sa araw ng pagsiklab ay dumating, at tulad ng ipinangako, sinamahan ni Raima ang pamilya ng duke sa lawa, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga limber na ibon na lumilipad sa paligid, at nangangaso para sa mga palakas sa loob ng lawa. Ang isang grupo ng iba pang mga adventurer ay sinusubukan ding hulihin ang mga palaka dahil maaari kang gumawa ng gamot mula sa kanila. Ang isa sa mga adventurer ay lumapit sa gilid ng lawa at inilabas ang kanyang plauta, sinusubukang paamuin ang isa sa mga ibon. Sinubukan niyang tumugtog ng isang kanta para sa kanila, ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ibon ang awit na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang espada, sinusubukang supulan ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ang mga ibon ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mahika ng hangin. Nagsimula siyang tumakbo ng diretso patungo sa pamilya ng duke at naglalakbay sa tubig. Sa kabutihang palad, parehong ginagamit ni Camille at Raima ang kanilang dirt wall magic para iligtas ang kanyang buhay. Biglang may isang napakalakas na tunog na nagmumula sa mga ibon na tila nakakaapekto sa bawat tao. Ngunit salamat, si Raima ay mukhang ganap na maayos dahil mayroon siyang mahusay na mga estatistika. Hinanap niya ang ibon, inalis ang tunog na iyon at ginamit ang kanyang magic sa katahimikan dito na dahilan upang tumakas ang kawon. Mabilis na tinulungan ng iba ang iba pang mga adventurer sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ipinaliwanag ng tatay ni Jamil kay Raima na ang ibong gumawa ng malakas na ingay na iyon ay isang espesyal na limber bird, na napakabihirang. Si Raima at ang iba ay naghihintay malapit sa pond para sa pagbalik ng mga ibon, ngunit malapit na ang oras ng paglubog ng araw. Nang magpasya silang umalis sa pag-aakalang hindi darating ang mga ibon, muling lumitaw ang kawan, at umupo sa loob ng tubig. Tumahimik ang lahat habang inilabas ni Elia ang kanyang violin at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. At pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtataka ng lahat, ang mga ibon ay nagsimulang sumabay sa kanya sa kanyang musika, at nagsimulang kumanta sa tabi. Nagpatuloy siya sa pagtugtog at tinapos ang kanta. Sa oras na tinapos niya ang kanyang kanta, siyam na iba't ibang limber bird ang nakapalibot sa kanya, at nagawa niyang gumawa ng matagumpay na kontrata sa kanila. Nagpasya si Raimo na susubukan din niya ito, at inilabas niya ang kanyang gitara, na hindi pa nakikita sa mundong ito at nagsimulang tumugtog ng parehong magandang melody. At ang nakakagulat, ang marinig ang kanyang melody, isang espesyal na nightmare limber bird na gumawa ng ingay na iyon ay lumapit at umupo. Sa oras na matapos ang isang kanta, pinalibutan pa niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga ibon, kabilang ang nightmare bird, kung saan maaari niyang makipag-ayos sa isang deal. Biglang sinabi ni Ilya na ang isa sa kanyang mga ibon ay nasa advanced na kategorya, at tila kilala bilang isang phantom limber bird. Ito ang katapat ng nightmare na ibon ni Raima, dahil ang isa sa kanila ay gumagamit ng dark magic, samantalang ang isa naman ay gumagamit ng light magic. Umuwi sila sa kanilang bahay at nagkaroon ng malaking party. Pagkatapos nito, parehong pumunta sina Raima at Elia sa isang silid upang mag-usap. Pupunta si Elia sa kanyang paaralan sa susunod na araw, at 3 taon pa ulit bago sila muling magkita. Sinabi niya sa kanya na gumawa ng isang pangako na magpapadala siya ng mga sulat sa kanya bawat linggo, at makikita siya sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya sa kanya ang isang magandang pendant na may isang mahiwagang ruby sa loob nito, na niregalo sa kanya ng kanyang ina sa kanyang 10th kaarawan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makuha niya ito bilang isang lucky charm. Bilang kapalit, binigay sa kanya ng hindi handa na si Raima ang 2 sa kanyang mga slime dahil ito ang kanyang mahalagang pag-aari.
Ito ay talagang nagpasaya kay Elia, at malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pareho silang aalis sa kani-kanilang landas na may pangakong lalakas at magkikitang muli sa loob ng ilang taon. Isang araw, bumalik siya mula sa minahan, at gaya ng dati, punong-puno ng customer ang buong shop niya, at mukhang maayos naman ang operasyon ng mga staff. Siya ay sumasang-ayon sa bawat isa sa kanila bilang tanda ng kagandahang loob, at nang natapos na ang peak hours, si Carla, isa sa mga assistant manager, ay humingi ng personal na pagpupulong sa kanya, na siya ay sumang-ayon. Pareho silang pumasok sa isang silid at nagsimula si Carla sa pagsasabi na sa palagay niya ay dapat ay huling pumasok si Raimo sa shop araw-araw. Nabigla siya sa pahayag na ito, at tumugon na ang tindahan ay pinakamasikip sa umaga. At sinabi sa kanya ni Carla na sa tuwing darating siya sa umaga at masikip ang tindahan, halos gawin niya ang lahat ng mag-isa, at ang iba pang mga empleyado na natanggap sa trabaho ay walang matutunan o makakuha ng maraming karanasan. Nauunawaan niya ang kanyang pananaw at sumasang-ayon na darating siya ng huli araw-araw. Pagkatapos ng paksang iyon, nagsimula siyang magsimula ng isa pang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kanilang tindahan, ngunit bigla silang naantala ng isang grupo ng mga tao na nag-uusap at nagtatawanan mula sa harapan ng tindahan. Parehong nagmamadali sina Carla at Raima sa front desk at nalaman na nakahuli si Lee ng dalawang nanggugulo na lalaki. Dumating siya sa mga minahan dala ang kanyang sticky slime at pumasok ng malalim sa baras ng minahan upang mag-eksperimento sa kanila. Kumuha siya ng isang kahon na gawa sa kahoy at hiniling sa sticky slimes na ilabas ang kanilang solusyon sa loob ng kahon, at pagkatapos ay kinukuha niya ang lahat ng kahalumigmigan mula dito na lumilikha ng isang tumigas na bagay. Gumagamit siya ng parehong pamamaraan ng maraming beses bago ito pinagkadalubhasaan, at sa wakas ay lumikha ng isang glass panel. Binuhat niya ito at ginamit ang kanyang malakas na suntok para subukan ang tibay nito. Kahit na ang kanyang mahika ay pinalakas, ang mga suntok ay walang magawa sa glass panel. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga sticky slime na gumawa ng maraming glass panel hanggat maaari. At pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, nakagawa siya ng isang bangkos ng mga panel at iniimpake ang mga ito upang maibalik ang mga ito sa kanyang tindahan. Gayunpaman, habang nag-iimpake, lumitaw ang isang sticky slime na kakaiba sa iba. Sinuri niya ang mga estatistika at nalaman na ito ay medicinal slime. Tuwang-tuwa siya sa pagtuklas na ito, at iniisip kung ano ang maaaring sanhi ng paglikha ng slime na ito. At biglang naalala na kahapon ay hindi sinasadyang natapon niya ang ilang antidote sa sahig, at pagbalik niya, wala na ang lahat. Pinaghihinalaan niya na baka ang sticky slime ang uminom nito at naging isang medicinal slime. Siya ay bumalik sa kanyang bahay at naglalabas ng ilang higit pang panlunas sa harap ng mga sticky slimes, at gaya ng pinaghihinalaang, ininom nila ang lahat ng ito at naging mga panggamot na slime. Sa tulong nila, lumikha siya ng isang grupo ng iba't ibang mga concoction, at nagulat siya ng mapagtanto na hindi lamang sila makakagawa ng mga antidotes at iba pang gamot, ngunit maaari rin silang gumawa ng isang grupo ng mga lason. Kinabukasan, nagpa siya siyang bumisita sa simbahan at makipag-usap muna sa mga Diyos, dahil matagal na niyang hindi nakakausap ang mga ito. Pumasok siya sa loob ng simbahan at nagsimulang magdasal, sigurado na pagkatapos ng pagkaantala, ipinatawag siya sa isang ethereal na lugar kung saan may nakita siyang kakaibang lalaki na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang naunawaan na kung ang lalaking ito ay naruroon, tiyak na isa siyang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ng craft at craftsmanship. Ayon sa kanya, matagal na niyang inoobserbahan si Raima at naniniwala siyang may espesyal siyang talento sa crafts. Pinasalamatan siya ni Raima at tinanong kung nasaan ang ibang mga Diyos, ngunit sumagot siya na lahat sila ay nasa iba't ibang mundo. Gusto niyang makipag-usap pa sa Diyos, ngunit ipinaalam niya kay Raima na tapos na ang kanilang oras, at bumalik siya sa sarili niyang mundo. Nagpasalamat siya sa madre at bumalik sa kanyang tindahan. Binabati niya ang lahat at tinanong si Carla kung naging maayos ang lahat, at muling pinatunayan niya na nangyari ito, at natutunan ng mga bagong empleyado ang maraming mahahalagang kasanayan. Hindi niya agad sinabi sa kanila na iniisip niya ang tungkol sa seguridad at ipinakita sa kanila ang mga glass panel na ginawa niya. Naging interesado si Lee at tinanong siya kung maaari niyang suriin ang tibay nito, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang panel para sa kanya at ibinigay ito sa kanyang ama, na mahigpit na humawak nito para sa kanya. Pumwesto siya at nagsimulang mag-unload ng suntok dito, ngunit nakakagulat, wala itong epekto sa glass panel. Siya ay nagdagdag ng magic at muling sumuntok, ngunit sila ay wala pa ring epekto sa glass panel. Sinabi niya sa kanila na ilalagay niya ang mga panel na ito sa buong shop upang protektahan ang mga ito mula sa mga nanghihimasok. Ibinahagi ni Carla ang isang napakahalagang punto, na sinasabi sa kanya na ang mga panel na ito ay pipigilan din ang mga tauhan na makatakas sakaling magkaroon ng emergency. At sumasang-ayon siya, nagpa siya na ilagay lamang ang mga panel na ito sa ilang mga bintana, at nag-iiwan ng ilang mga bintana na may normal na salamin. Si Carla ay muling humingi ng isang salita ng pribado kay Raima, at hiniling sa kanya na pag-isipan ng tungkol sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagsasanga nito sa ibang mga bayan.
Ngunit tila hindi siya komportable sa paksa, at sinabi sa kanya na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa merchant at sinabi sa kanya na gusto niyang bumili ng isang grupo ng mga glass vial ng maramihan. Dahil gusto niyang gamitin ang mga ito para magtago ng gamot sa mga ito, na maaaring ibenta niya mamaya. Ini-redirect siya ng merchant sa guild kung saan muli niyang nakita ang matandang babae, na nagsabi sa kanya na makukuha niya ang mga vial na gusto niya at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang negosyo. Sumagot si Raima na maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Nagtatapos din siya sa pagmumungkahi sa kanya na dapat siyang mag-branch out sa ibang mga bayan sa lalong madaling panahon. At kung gusto niyang humiram ng pera, handa siyang mamuhunan. Siya muli ay nagiging hindi komportable at ang paksang ito ay isinantabi, at humihingi ng ilang oras upang isipin ang tungkol dito. Kinabukasan, nag-organisa si Raima ng isang espesyal na pagsasanay sa pag-iwas sa krimen, kung saan siya ay kumikilos bilang isang nanghihimasok at nagtuturo sa mga batang babae kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Sa parehong araw, isang ginoo mula sa Beast Taming Guild na nagngangalang Hitler ang dumating sa kanyang establisimiento, at namangha nang makita ang mga nagagawa at kakayahan ng kanyang mga kaibigang slime. Siya ay nagtanong tungkol sa mga ito ng mahaba, at sinabi kay Raima na mayroon siyang buong suporta ng guild, dahil iniisip niya na ang mga slime ay kasing halaga ng ibang mga hayop. Kinabukasan, habang nasa likod si Raima, narinig niya ang kaguluhan sa harap ng tindahan at kung kailan siya dapat mag-inspection. Nakikita niya na ang isang mukhang magaspang na lalaki ay gumagawa ng isang malaking eksena sa pamamagitan ng pagbibintang sa tindahan ng kakilakilabot na serbisyo at pagsira sa kanyang mga damit sa pamamagitan ng pagpunit sa mga ito. Siya ay nagsimulang maging napakamaingay at pananakot sa receptionist, kaya't si Raima ay nakialam. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang mga problema ng magalang, ngunit ang lalaki ay walang pakundangan na sinabihan siya na umalis dahil ayaw niyang makipag-usap sa isang bata. Ipinaalam sa kanya ni Raima na siya ang manager ng establishmentong ito, at kung mayroon man siyang problema, kailangan lang niyang makipag-usap sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang lalaki, sinabi sa kanya na ang kanyang mga damit ay nasira lahat dahil sa kanyang serbisyo sa paglalaba, at itinapon ang punit na tela sa kanyang mukha. Pinagmasdang mabuti ni Raima ang tela at napagtanto niyang hiniwa ito ng kutsilyo at pagkatapos ay pinunit ng mga kamay. Sinabi sa kanya ni Raima na hindi ito ang kasalanan ng kanyang serbisyo sa paglalaba, at ang ebidensya ay malinaw na sinadya. Upang patunayan ang kanyang punto, inilalabas niya ang kanyang mga cleaner slime at ipinapakita sa mga customer kung paano nililinas ng mga slime ang mga damit. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga slime ay walang anumang uri ng ngipin o matutulis na bagay sa kanilang mga bibig na maaaring makapinsala sa tela, kaya ang pinsala ay tiyak na sinadya. Nagalit ang lalaki dito at sinubukang suntukin si Raima, ngunit si Raima ay isang dalubhasang manlalaban at madaling umiwas sa suntok bago siya pabagsakin. Itinali nila siya at tinawag ang mga awtoridad na nag-alis sa lalaki. Ipinahayag ni Carla ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga paninirang puri dahil ito ang pangalawang pagkakataon na may nagtangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ang pinakamisteryoso ay wala man lang silang kakumpetensya, kaya bakit may gustong sirain ang kanilang reputasyon? Ang lahat ng mga insidenteng ito ay nagpa-paranoid sa kanya, kaya nagpasya siyang pumunta sa mineshafts upang subukan at lumikha ng sandata para sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang gamitin ang metal slime at sumubok ng iba't ibang diskarte, ngunit tila hindi siya makaisip ng paraan upang makagawa ng espada. Sa huli, nagpasya siyang gumamit na lang ng magic spear na nakuha niya matapos talunin ang isang troll sa kagubatan. Bumalik siya sa gabi at natulog pagkatapos kumain ng hapunan. Kinabukasan, pagdating niya sa Bamboo Forest, sinalubong siya ni Carla, na ipinaalam sa kanya na siya ay gumagawa ng ilang mga pagsisiyasat sa kanyang sarili, at nalaman niyang inaatake ang kanilang establishmento, dahil sila ay nakipag-ugnay sa kanilang sarili kasama si Mr. Taylor. Ayon sa kanya, maraming tao sa Tamer Guild ang hindi masaya dahil tinatrotto ni Taylor ang slimes tulad ng ibang hayop. At ngayon, sinusubukan nilang sirain ang kanyang pangalan at sino mang nauugnay sa kanya. Sa gabi, tatlong mananaliksik ang pumupunta sa establisimiento upang makilala si Raima. Lahat sila ay gumugugol ng maraming oras sa mga slime at labis na nagulat sa dami ng iba't ibang uri ng slimes na mayroon siya. Hinihiling nila sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga slime, dahil sinusubukan nilang i-evolve ang kanilang mga slime, ngunit wala silang ginagawa. Tinanong sila ni Raima tungkol sa pagkain na ibinibigay nila sa mga slime, at sumagot sila na nagbibigay sila ng anumang pagkain na available sa kanila, ibinibigay nila ito sa mga slime. Sinabi sa kanila ni Raima na nagkakamali sila at pagkatapos ay ipinakita na ang bawat slime ay nagbabago ayon sa mga bagay na kinakain ito, at kung bibigyan lang nila siya ng random na mga scrap ng pagkain, hindi na sila mag-evolve. Nakasurpresa ito sa bawat isa sa kanila, at ang kanilang mga mata ay nagsimulang magningning dahil sa Plenonibic. Nakikiusap sila kay Raima na kunin sila bilang kanyang mga empleyado at turuan siya ng higit pa tungkol sa mga slime, at pumayag siya. Pagkatapos ng araw, nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang tahanan, ngunit habang nasa daan, naramdaman niyang sinusundan siya ng hindi bababa sa tatlong tao.
Mabilis siyang nagsimulang tumakbo sa mga tulisan sa isang eskinita. Ngunit sa kanyang pagtataka, siya ay inatake ng isa sa mga salarin. Sa kabutihang palad, madali niyang naiwasan ang pag-atake at nag-teleport sa tuktok ng isang gusali. Ipinatawag niya ang kanyang mga Limberbird at mabilis na inutusan ang mga ito na magsagawa ng reconnaissance upang maunawaan niya kung nasaan ang kanyang mga kaaway. Nahanap ni Raima ang tatlong salarin at ibinato sa kanila ang mga karayom na may lason ng isang pampamanhid. Lahat sila ay mahimbing na natutulog bukod sa kanilang pinuno na sumubok ng isang huling pagtatangka sa pamamagitan ng pag-atake kay Raima gamit ang kanyang lawin. Ngunit ang Limberbirds ni Raima ay humaharap rin sa lawin. Itinali niya ang mga ito at ibinigay sa mga pulis para harapin. Kinabukasan, pumunta siya upang makipagkita sa mga guildmaster, at pinayuhan siya ng mga ito na maglay low saglit, dahil may gustong manakit sa kanya at paulit-ulit siyang sinusundan ng mga tulisan. Gayunpaman, si Raima ay may iba pang mga plano at nagpa siya na harapin ang lahat sa kanyang sariling paraan. Mula sa susunod na araw, sinimulan niya ang pangangaso sa mga tulisan sa gabi, binubugbog ang mga ito, at ibigay sa pulisya. Ang ilang mga goons ay labis na nasaktan kaya't kailangan niyang pagalingin ang mga ito bago sila ipakulong. Pagkatapos, ang balita na si Raima ay isang mabisyo na tao, na tumatalo ng kalokohan kung susubukan mo ang anumang bagay sa kanya, ay kumalat na parang napakalaking apoy, at nagsimulang mag-alinlangan ang mga nagbabalak. Upang protektahan ang establishmento, kumuha din siya ng isang bodyguard na nagngangalang Mr. Dulce, at nagsanay kasama ang tatlong iba pang mga batang babae sa reception upang turuan sila kung paano sila dapat humarap sa isang umaatake sa establishment. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Carla, na nagpakita sa kanya ng balanse ng kanilang lumalaking benta, na sa wakas ay nakumbinsi siya na magbukas ng isa pang branch. Pumunta siya upang makita ang matandang merchant lady na nagbibigay sa kanya ng magagandang rekomendasyon ng mga lugar na maaari niyang puntahan, at pinili niya ang isa sa mga bagong bayan bilang lokasyon para sa kanyang pangalawang branch. Kinabukasan, huling tumingin siya sa kanyang establishmento at nagpapasalamat sa bawat isa sa kanyang mga empleyado sa pagiging bahagi nito, bago umalis para sa isang bagong pakikipagsapalaran sa isang bagong lungsod. Naglalakbay siya ng ilang araw na buti na lang at wala ng anumang insidente, at sa wakas ay nakarating sa bayan ng Lineth. Ang bayang ito ay tila mas maliit kaysa sa pinanggalingan niya, ngunit mas mataong kalakalan. Ang pinakamalaking kumpanya sa Lineth ay itinatag sa gitna ng bayan, nagbibenta ng maraming produkto at serbisyo sa isang lugar lamang. Pumunta siya malapit sa tindahan upang subukan at tanungin ang mga ngalakal na nagngangalang Piro, na sinabi sa kanya ng matandang merchant lady na hanapin siya dahil siya ang may-ari ng malaking kumpanyang ito. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang beast na batang babae na may dilaw na buhok na nagtanong sa kanya kung maaari ba itong makatulong. Sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng isang lalaki na nagngangalang Piro, na ikinagulat ng babae, at sinagot niya na si Piro ang kanyang ama. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likuran, at ipinakilala siya ng batang babae bilang si Piro, ang may-ari ng korporasyon na ito, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Miyabi, ang kanyang anak. Nagpakilala si Raima at mabilis na napagtanto ni Piro kung sino si Raima. Sinabi niya kay Miyabi ang tungkol sa mga nagawa ni Raima at kung paano niya bubuksan ang pangalawang branch ng kanyang negosyo dito, na lubos na ikinagulat ni Miyabi, dahil alam niyang mukhang mas bata pa sa kanya si Raima. Pagkatapos ay dinala ni Piro si Raima sa paglalakad at ipinaliwanag sa kanya kung paano gumagana ang bayan. Sinabi rin niya sa kanya na naayos na niya ang lahat ng nakakaabala na papeles, at ang kailangan lang gawin ni Raima ay pumirma sa ilang mga dokumento. Dinala niya si Raima sa isang kuta, at sinabi sa kanya na ang kuta na ito ay ang punong tanggapan ng lahat ng mga guild na naroroon dito. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi pa niya nakita ang lahat ng guild na nagtatrabaho sa ilalim ng parehong gusali, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Piro na sa Lineth, bawat guild ay gumagana para sa kolektibong benepisyo ng lungsod. At lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng kalakalan. Nakukuha ng Adventurers Guild ang mga hilaw na materyales, ginagawa ng Craftsman's Guild ang mga ito sa goods, ang Merchant's Guild ay naghahanap ng mga mamimili, at ang Transport Guild ang nagdadala ng lahat ng item sa likod ng dragon. Humanga si Raima na makita ang gayong pagkakasundo sa pagitan ng mga guild at hindi makapaghintay na matuklasan ang higit patungkol sa lungsod na ito. Muli siyang dinala ni Piro sa gitna ng bayan at ipinakita sa kanya ang isang gusali na binili niya para kay Raima para sa kanyang establishment. Ang gusali ay mukhang mahusay para sa mga serbisyo sa paglalaba at si Raima ay tila nagustuhan ito ng husto pagkatapos ng paglilibot. Ipinaliwanag din ni Piro na nasa kabilang kalsada ang tindahan mula sa kanyang korporasyon, kaya maraming customer din ang makukuha ni Raima sa ganoong paraan. At kung may kailangan man siya, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong. Pinasalamatan siya ni Raima at nangakong babayaran niya ang kabaitan, at pumunta siya sa bahay ni Piro ng araw na iyon upang kumain ng hapunan kasama niya. Sa panahon ng hapunan, ibinunyag ni Raima na gusto rin niyang sumali sa Adventurers Guild sa bayang ito, at ito ay ikinagulat ni Miyabi at Piro.
Ipinaliwanag ni Raima na siya ay isang part-time na adventurer din at umakyat sa E-rank sa nakalipas na ilang buwan. Mukhang nag-aalala si Miyabi at ipinaliwanag niya kay Raima na kamakailan lamang, isang napakalakas na halimaw ang gumagala sa labas ng lungsod, na nagpapahirap sa mga adventurer na may mababang ranggo na lumabas at kumpletuhin ang mga pakikipagsapalaran. Sinabi ni Raima na susubukan pa rin niya ang kanyang swerte sa Adventurers Guild, at sana ay swertihin siya, sabi ni Piro. Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurers Guild, at pagkatapos magparehistro bilang adventurer, nakahanap siya ng E-rank quest tungkol sa pagkolekta ng ilang halamang gamot mula sa kalapit na kagubatan. Pumunta siya sa kagubatan, at sa tulong ng kanyang mga slimes, nakakakolekta siya ng higit sa sapat na mga halamang gamot. Tatalikod na sana siya para bumalik sa lungsod nang makarinig siya ng kaguluhan sa likuran niya. Tumingon siya at nakita ang dalawang adventurer na tumatakbo palayo sa higanting halimaw na pinangalan ng Smash Boar. Nadaanan ng dalawang adventurer si Raima, sumisigaw sa kanya na tumakas din, ngunit tumayo si Raima, handang ibagsak ang Baboy Ramo. Inilabas niya ang kanyang pana at mga palaso at sinubukang ibaril ang mga ito sa Baboy Ramo. Ngunit ang balat ng hayop ay masyadong makapal, at ang kanyang mga palaso ay hindi makapasok dito. Napagtanto ni Raima na kailangan niyang talunin ang Baboy Ramo gamit ang kanyang mga kamay at naghanda para gawin ito. Sinusugod siya ng Baboy Ramo, ngunit mabilis na naiwasan ni Raima ang kanyang pagsugod at sinipa siya pabalik. Ang Baboy Ramo gayunpaman, ay hindi naapektuhan ito, at sumusugod muli kay Raima. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit si Raima ng isang magic reinforced na suntok, na inihatid diretso sa mukha, na agad na pumatay sa Baboy Ramo, na nagligtas sa dalawa pang adventurer. Laking gulat ng mga adventurer nang makita ang isang bata na ito na nagbabagsak ng Baboy Ramo. Nagpasalamat sila sa kanya at sinabi sa kanya na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nasugatan. Nang marinig ito, sinabihan sila ni Raima na dalhin ang kanilang kaibigan sa kanya, at nagdala sila ng isang nasugatan na batang babae. Mabilis na tiningnan ni Raima ang kanyang mga sugat at napagtanto na isang bangkos ng kanyang mga buto ang nabali. Ginagamit niya ang kanyang healing magic kasama ng kanyang healing slime para pagalingin ang babae, at bumalik ito sa kamalayan. Inilabas din ni Raima ang kanyang blood slime na pumapasok sa loob ng Baboy Ramo at mabilis na inaalis ang lahat ng dugo upang mailigtas ang karne at ang katangi-tanging lasa at pagkakayari nito. Pagkatapos ay humiling siya sa tatlong adventurer na samahan siya sa Adventurers Guild, dahil hindi pinapayagan para sa isang lower rank adventurer na pumatay ng mas mataas na ranggo na monster. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay dahil sa pangangailangan, at kakailanganin nila silang magpatutuo mula sa kanyang panig. Mabilis na sumang-ayon ang mga adventurer, at lahat sila ay pumunta sa guild ng mga adventurer. Laking gulat ni Piro nang makita ang Baboy Ramo at pumasok din si Miyabi, na galit kay Raima sa paggawa ng ganoong mapanganib na bagay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang opisyal mula sa Adventurers Guild at tinanong si Raima tungkol sa dahilan kung bakit niya hinarap ang Baboy Ramo, na walang label na gawin ito. Sa kabutihang palad, ang tatlong adventurer ay tumstigo mula sa kanyang panig, at ang bagay ay inalis bilang isang kaso ng pagtatanggol sa sarili. Nagpasalamat siya sa mga adventurer at pumunta sila sa sarili nilang gawain bago sabihin ni Piro kay Raima na hihilingin niya sa kanyang mga chef na katayin ang Baboy Ramo, para hindi masira ang karne. Nang kinatay ng chef ang Baboy Ramo, nagulat sila nang makitang ang dugo ay naubos na, at ipinaliwanag ni Raima na ang kanyang blood slime ay maaring kunin ang bawat patak ng dugo mula sa anumang bagay, na nakakuha ng atensyon ni Piro, at sinimulan niyang sabihin kay Raima na ibenta sa kanya ang slime dahil gusto rin niyang gawin sa kanyang karne ang ganoon, at tataas ng 2 beses ang presyo ng produkto. Gayunpaman, tumanggi si Raima, sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang isa, at kung makakuha siya ng higit pa, ibibigay niya ang isa kay Piro. Nang gabing iyon, nagluluto siya ng Baboy Ramo sa lugar ni Piro at gumagawa ng luto na dati niyang ginagawa sa Earth. Ito ay naging isang napakalaking tagumpay, at sa sumunod na araw, nagbukas si Piro ng isang restaurant para ibenta ang mismong luto na iyon. Naghahanda na si Raimo na sa wakas ay buksan ang kanyang establishmento para sa negosyo, at tulad ng inaasahan, dumating si Carla sa Linif, at dinala niya ang 3 mananaliksik at isang grupo ng mga bagong empleyado para sa kanya. Pinasalamatan siya ni Raima, at sa wakas sa susunod na araw, ang kanilang establishmento ay nagbukas para sa negosyo, at ang balita ay naging napakabilis. Maraming mga tao ang nagsisimulang pumunta sa kanyang laundry shop, ngunit sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay alam na niya kung paano magpatakbo ng isang negosyo at lahat ay nagiging maayos. Nang matapos ang araw, naniniwala siya na tapos na ang kanyang trabaho dito, at iniwan niya ang command kay Carla, na sinasabi sa kanya na babalik siya sa kanyang bayan. Sinabihan siya ni Carla na huwag mag-alala, at kinabukasan, umalis siya sa bayan. Bumalik siya at agad na pumunta upang salubungin ang merchant mula sa guild, na nagpapaliwanag sa kanya tungkol sa pagbubukas ng market para sa mga magic item, na lubos na kinaiinteresan ni Raima.
Kinabukasan, bumalik siya sa Bamboo Forest at ipinaalam sa kanya ni Callum na ang isa sa kanyang cleaner slime ay nauwi sa pagkain ng uling, at ngayon ay hindi na ito naglilinis ng mga damit ng maayos. Tila labis na nalungkot si Callum sa pangyayaring ito, iniisip na sinira niya ang kanyang slime. Ngunit pinasalamatan siya ni Raima, at ipinaalam sa kanya na malapit nang mag-evolve ang slime, at kapag nag-evolve sila, kadalasan, nawawala ang kanilang mga properties at binabago pa ang kanilang mga gawi sa pagkain. Mukhang medyo gamaan ang loob ni Callum dito, at nagpapasalamat siya kay Raima sa pagpapatawad sa kanya. Sinabi sa kanya ni Raima na kailangan niyang kumilos bilang isang manager sa isang yugto ng panahon ngayon, dahil si Raima ay magtutuo ng pansin sa pagkumpleto ng mga quest, dahil gusto niyang itaas ang kanyang ranggo at bumalik sa kagubatan kung saan siya nakatira noon. Nagulat si Callum nang malaman na nakatira si Raima noon sa forest na iyon, dahil ito ay nababalitang isa sa mga pinakadelikadong lugar na umiiral. Umalis si Raima at dumating sa guild ng adventurer, kung saan nakipagpulong siya sa mga receptionist, na dinala siya sa isang silid upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Raima na gusto niyang itaas ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon sa C-rank, at gusto rin niyang harapin ang ilang partikular na halimaw. Mabilis na ipinaalam sa kanya ng receptionist na maraming halimaw na inilista niya ang hindi niya makukuha, dahil masyadong mababa ang kanyang ranggo. At sumasang-ayon siya, sinabi na haharapin niya ang mga ito habang patuloy siyang tumataas sa ranggo. Sa ngayon, hinihiling niya na bigyan siya ng quest, na makakakuha siya ng pinakamaraming karanasan sa pinakamaikling yugto ng panahon. At isa sa mga receptionist, mabilis na pumunta upang kunin ang isa sa mga quest, at iniharap ito kay Raima. Ipinaliwanag niya na kailangan mong ihatid ang package sa lalong madaling panahon sa isang kalapit na bayan. Tinanggap ni Raima ang alok dahil gusto na niyang pumunta sa partikular na bayan na iyon, dahil sinabi sa kanya ng merchant sa guild ang tungkol sa magic item market doon. Dumating siya sa bagong bayan sa talaan ng oras, at nahanap ang tindahan kung saan kailangan niyang ihatid ang package. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod ng tindahan, at binati siya. Tuwang-tuwa ang matanda nang malaman na pumunta rito si Raima para ihatid ang kanyang package, at walang tigil ang pasasalamat sa kanya. Mabilis siyang pumunta at kumuha ng tsaa para kay Raima. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok sa silid si Serge, ang mangangalakal. Nagulat siya nang makita si Raima, at nabigla rin ang matanda nang malaman niyang kilala ni Serge si Raima. Ipinakilala ni Serge si Raima bilang isa sa pinakamahusay na negosyante sa buong bansa, sinabi sa matanda ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Tila namangha ang matanda at nagpakilalang The Gnome. Sinabi ni Serge kay Raima na si The Gnome ay isang matalinong inventor, at palagi siyang gumagawa sa pag-imbento ng mga bagong gadget at item. Pagkatapos mag-usap ng kaunti, dinala ni The Gnome sina Serge at Raima sa kanyang workshop, kung saan ipinakita niya sa kanila ang kanyang bagong proyekto, na isang sorpresa ay isang modernong kotse. Labis na nalilito si Serge matapos tingnan ang kotse dahil hindi niya alam kung ano ang magagawa nito, ngunit sinabi sa kanya ni The Gnome na kapag natapos na ito, hindi na ito kailangang umasa sa mga kabayo para dalhin sila mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Napansin ni Serge na may karwahe sa likod ng pagawaan at tinanong niya ito. Sumagot si The Gnome na aayusin niya ito para sa isang tao. Laking gulat ni Serge dahil si The Gnome ay hindi kumukuha ng anumang uri ng pagkukumpuni, gaano man kalaki ang bayad. Sumagot si The Gnome sa pagsasabing 4 na taong gulang na ang kanyang apo, at tila isang henyo. Kumuha siya ng isang maliit na mekanismo, at ipinakita ito kay Raima at Serge. Ipinaalam sa kanya ni The Gnome na ginawa ito ng kanyang apo sa kanyang sarili, at maging si Raima ay humanga dito. Ito ay isang sistema ng gear na maaaring gumana sa magic bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Sinabi ni The Gnome sa kanila na gusto niyang pumunta ang kanyang apo sa Royal Academy. Pero masyadong mataas ang tuition fee, kaya kumukuha siya ng kahit anong trabaho para mabayaran ang tuition ng apo. Pagkalabas ng shop, tinanong ni Serge si Raima tungkol sa kanyang mga plano pa, kung saan sumagot si Raima na maghahanap siya ng isang inn, at pagkatapos ay mag-browse sa palengke kinabukasan. Nang marinig ito, inalok ni Serge si Raima ng pagkakataong dalhin siya sa inn na kanyang tutuluyan, at sa susunod na araw, maaari siyang maging gabay ni Raima sa palengke. Pareho silang nag-check-in sa isang inn, at pumunta si Raima sa kanyang silid upang magkalikot sa isang mekanismo na ibinigay sa kanya ni The Gnome. Sa wakas ay dumating ang oras para sa hapunan, at sa mesa, gumawa siya ng isang kahunang musika sa harap ni Serge, na walang ideya tungkol sa pagkakaroon ng ganoong bagay. Ipinaalam sa kanya ni Raima na medyo pinakialaman niya ang mga gears, at ipinakita kung paano lumalabas ang musika. Si Serge ay labis na na-impress dito at pinayuhan siya na simulan ang paggawa ng mga ito ng mas magarbo, at gumawa ng higit pa sa mga ito, dahil ang mga bagay na tulad nito ay madalas na ibinibenta sa napakataas na presyo sa mga mayayaman. Kinabukasan, dinala ni Serge si Raima sa palengke, kung saan gumagala siya saglit na naghahanap ng iba't ibang magic item bago napadpad sa tindahan ni The Gnome. Lumapit si Serge sa kanya at sinabi sa kanya na narito siya para sa isang business proposal.
Mabilis na dinala ni Dinong si Serge sa loob, habang nakikipaglaro si Raima sa apo ni Dinong. Napagtanto niya na ang maliit na batang lalaki ay walang makalaro, at maaaring na boboring araw-araw. Binuksan niya ang kanyang mahiwagang chest box at kinuha ang isang bangkos ng maliliit na damit at iba pang mga bagay. Pagkatapos ay inaayos niya ang mga ito sa isang tiyak na paraan, at lumikha ng isang laro mula dito. Tinuturuan niya ang bata kung paano laruin ang laro, at tila nag-e-enjoy ito ng husto. Nang maglaon, bumalik si Raima sa kanyang lungsod upang pamahalaan ang kanyang mga responsibilidad. Pumunta siya sa mga baras ng minahan at nasaksihan ang pag-evolve ng charcoal slime. Tinitingnan niya ang status nito at nalaman na ang slime ay may mga katangiang panlaban sa amoy, at maaari nitong alisin ang amoy sa anumang bagay. Nagtatrabaho siya buong gabi, at sa sumunod na araw, nakagawa na siya ng iba't ibang solusyon mula sa likidong kinuha niya mula sa slime. Ibinigay niya ito kay Callum, at sinabihan siyang magsagawa ng ilang mga eksperimento para sa kanya habang siya ay bumalik sa baras ng minahan. Pagkalabas niya sa Bamboo Forest, nakita niya ang dalawang lalaki na sinusubukang ayusin ang kanilang kariton, na biglang nasira. Lumapit si Raima sa kanila at ginamit ang kanyang sticky slime para ayusin ang kanilang cart, at bilang kapalit, sinabi niya sa kanila na kunin ang isa sa mga solusyon mula sa kanya, at subukan ang lakas ng mga anti-odor properties sa kanilang garbage cart. Nalaman ni Raima ang tungkol sa paparating na festival sa kanyang bayan, kung saan maraming tao ang dadalo mula sa buong bansa. Siya ay naghahangad na magbukas ng isang stall at magbenta ng ilan sa kanyang mga produkto upang masukat kung ano ang iniisip ng mga normal na tao tungkol sa kanila, at upang maikalat ang pangalan ng kanyang kumpanya. Pumunta siya sa baras ng minahan upang mag-eksperimento pa, at natapos ang paggawa ng isang bangkos ng handmade na sabon, at kalaunan ng ilan ay may mga disenyong tulad ng sa Limberbird, na nais niyang ibigay bilang regalo kay Elio. Gusto pang magsalita ni Raima, ngunit nag-ambala siya ni Callum, na sumugod sa kanya at ipinaalam sa kanya na kakatanggap lang niya ng liham mula kay Carla, na gustong sumugod kasalinat sa lalong madaling panahon, dahil ang mga cleaner slimes ay dumami ng hindi karaniwan sa malaking numero. Mabilis na naghanda si Raima na umalis, at sa paggamit ng kanyang special magic, mabilis niyang naabot ang Linef. Narating niya ang kanyang tindahan, at laking gulat niya nang makitang napuno ito ng mga customer, na talagang nagpapasaya sa kanya. Nag-teleport siya sa loob ng shop at nakita si Carla na nakatayong nalilito at dinala siya nito sa likod na silid, na mayroong isang grupo ng mga cleaner slimes at binabantayan sila ng tatlong mananaliksik. Tinanong sila ni Raima ng mga detalye, at ipinaliwanag nila na napakataas ng traffic ng mga customer sa bayan ng Linef kumpara sa kanilang hometown, at biglang dumami ang isang bangkos ng slimes, at ngayon ay mayroon na silang 75 na bagong slime na hahawakan. Nasasabik si Raima sa balitang ito at mabilis na pinaamo silang lahat bago subukang alamin ang dahilan sa likod nito. Ipinapalagay nila na maaaring ito ay dahil sa kasaganaan ng pagkain para sa kanila dahil sa tumaas na dami ng mga damit na kailangan nilang linisin, at dahil mayroon silang espasyo upang lumaki, sila ay dumami ng napakabilis. Nakahinga ng maluwag si Carla nang sabihin sa kanya ni Raima na magpahinga dahil walang dapat ipag-alala. Nagpaalam siya sa kanila at nagpas siyang bumalik. Ngunit bago iyon, sa wakas ay nakakasalubong niya si Piro, na nadaanan niya sa kalsada malapit sa kanyang tindahan, na nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga mabahong bariles. Tinanong sila ni Raima kung ano ang nangyayari, at inihayag niya na ang isang pares ng mga dayuhang mga ngalakal ay bumisita sa lungsod kamakailan, at napunta si Piro sa pagbili ng mga fermented na isda mula sa kanila, ngunit ang mga ito ay napakabaho na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila. Mabilis na nilabas ni Raima ang kanyang deodorant slime at sinisipsip nito ang lahat ng amoy mula sa loob ng bariles. Nagbibigay din siya kay Piro ng dagdag na deodorizing liquid na gagamitin kapag nawala ang epekto, at bilang pasasalamat sa kanya, binigyan siya ni Piro ng isang bariles ng fermented fish. Masayang bumalik si Raima sa lungsod, kung saan nakita niya si Serge, na nagdala ng unang prototype ng kanilang music box. Ang music box ay mukhang napakaganda, at sinabi sa kanya ni Serge na naperpekto na nila ang disenyo, at ngayon ay gagawa ng isang batayang halaga nito sa showcase sa paparating na Founder Festival. Tuwang-tuwa si Raima tungkol dito at sinabi sa kanya na gusto rin niyang magbukas ng isang bangkos ng mga stall para mag-showcase ng kanyang mga gamit, at magbenta pa ng grupo ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon ng bansang ito, dahil ang kanyang mga empleyado ay nagmumula sa buong bansa, at ang ilan ay mula sa iba't ibang bansa. Nagpa siya si Raima na mag-organisa ng isang maliit na selusalo bago ang pagdiriwang, para mas makilala ng lahat ang isa't isa. Sa party, lahat ay kailangang gumawa ng ilan sa kanilang mga paboritong pagkain mula sa kanilang lugar o rehiyon. Habang nagsasaya sila sa pag-uusap ng pagkain ay bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang isang lalaking maputi ang buhok. Nagpakilala siya bilang Penance. Mabilis na naalala ni Raima ang kanyang pangalan dahil ilang beses na niyang narinig ang pangalan ng banda nila, at si Penance ang pinuno ng banda. Mukhang tuwang-tuwa siyang makita si Raima, at malugod siyang binati. Ipinaliwanag niya na opisyal na inimbitahan ang kanyang banda na magtanghal sa festival, at marami na siyang narinig tungkol kay Raima, kaya gusto niya itong makilala.
Natutuwa si Raima na malaman ito at iniimbitahan siya at ang kanyang buong banda sa party ngayong gabi bago siya nagpaalam na aalis. Pumunta siya sa guild kung saan tinanong niya ang receptionist kung mayroong anumang mga quest na maaari niyang gawin na hindi magtatagal para matapos, dahil gusto pa rin niyang makakuha ng mga level sa lalong madaling panahon. Ang receptionist ay nag-aalok sa kanya ng isang quest na nangangailangan ng paghahanap ng isang grupo ng mga higanting langgam at kanilang mga kolonya sa damuhan sa labas ng kanilang lungsod, na malugod na tinatanggap ni Raima. Mabilis siyang dumaan sa kagubatan at pinakawalan ang kanyang limber birds upang subaybayan ang lugar para makita niya ang anumang palatandaan ng mga higanting langgam. Ang limber birds ay walang mahanap na mga langgam, ngunit nakakakita sila ng isang grupo ng mga adventurer, at mukhang nakikilala sila ni Raima. Tumakbo siya palapit sa kanila at binati sila ng mainit na hello. Ang mga adventurer pala ay ang parehong grupo ng mga tao na tinulungan ni Raima nang masira ang kanilang garbage cart. Nagpalitan sila ng pagbati at ipinaliwanag ng mga adventurer na nakuha nila ang quest na patayin ng mga langgam, ngunit tila hindi nila mahanap ang pugad ng mga langgam. Tumawa si Raima at ipinaalam sa kanila na nakuha niya rin ang quest na hanapin ang mga langgam na ito, kaya't kung magtutulungan sila, maaari nilang mahanap at mapatay ang mga langgam, na makumpleto ang kanilang mga pakikipagsapalaran, sabik na sumang-ayon ang mga adventurer. Kinuha ni Raima ang isa sa mga metal slimes at pinalitan ito ng espada, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang mga slime na sumulong na gumagawa ng isang kadena. Ipinaliwanag niya sa iba na ang mga metal slimes ay napakahusay sa pagtuklas ng panganib, at habang sinasabi niya ito, biglang huminto ang mga slimes sa kanilang kinalalagyan, at isang higanteng langgam ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, handa na si Raima para sa langgam at mabilis itong ginagawa, hiniwa ito sa dalawa sa tulong ng kanyang espada. Ang iba ay nagsimulang maghanap ng isang bangkos ng mga langgam, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, salamat na lang na napabagsak nila ang bawat langgam na mahahanap nila bago ito isakay sa kanilang bagon at dalhin ito sa lungsod. Ang mga adventurer ay nagpasalamat sa kanya at sinabi sa kanya na kung sakaling kailanganin niya ang anumang bagay, maaari niyang hilingin sa kanila at handa silang tumulong. Nag-isip sandali si Raima bago niya sinabing sundan siya. Isinama niya silang lahat sa kanyang lugar kung saan nagaganap ang party. Binati ni Callum si Raima, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang grupo ng mga hindi kilalang individual na kasama niya. Sinabi sa kanya ni Raima na dinala niya sila dito dahil sa tingin niya ay maaari silang mga pansamantalang empleyado na makakatulong sa pag-aayos ng mga stall sa panahon ng mga kapistahan. Parang nangangamba si Callum pero biglang lumabas din si Dulce, at parang kilala niya ang mga adventurer na ito. Ipinaliwanag niya na madalas niyang tinutulungan ang mga tao sa slum area, kaya naman kilala niya silang lahat. Sumagot si Callum na kung parehong may tiwala sa kanila si Raima at Dulce, naniniwala rin siya sa kanila. At iniimbitahan niya sila sa loob ng party, kung saan marami silang masasarap na pagkain at inumin na magkasama, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay hanggang ngayon, at naghahanda para sa susunod na araw. Kinabukasan, gumawa si Raima at ang mga manggagawa ng isang magaspang na layout para sa stall na gusto nilang iset up. Biglang tinawag si Raima sa labas ng Guildmaster. Pumunta siya upang makita ang Guildmaster na bumati sa kanya sa tagumpay ng kanyang establishment sa ngayon, at tinanong siya kung handa ba siyang kumuha ng isang quest na maaaring magbayad ng malaki. Nagtanong si Raima ng mga detalye, at sinagot niya na ang decoration ng buong festival ay magiging mga sanga ng Trent, ngunit wala sila. Nagulat si Raima dahil ang Trent ay hindi napakadaling halimaw na harapin. Ngunit ang sagot ng Guildmaster na ang architect na kinuha nila ay napaka-fancy at mapagtagumpay. Gusto niyang gawing perpekto ang festival na ito at gumamit lamang siya ng mga sanga para dito. Sinabi niya sa kanya na nangangailangan sila ng hindi bababa sa 200 sanga ng Trent, na isang napakataas na bilang. Saglit na pinag-isipan ni Raima ang panukala, ngunit napagtanto niya na kapag bumalik siya sa kagubatan kung saan siya nakatira dati, kailangan niyang harapin ang isang grupo ng mga Trents at mas malalakas na halimaw, kaya ito ay isang napakahusay na sesyon ng pagsasanay, at maaari pa siyang kumita ng pera at karanasan mula dito. Tinanggap niya ang panukala ng Guildmaster, na ikinalulugod din ng Guildmaster, dahil kailangan nilang maghatid ng malaking halaga ng mga patay na Trent pabalik sa base, at matutugunan ito ng kanyang special magic para doon. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng isang debriefing mula kay Mia at sa kanyang grupo ng mga adventurer. Ipinakilala ni Asagi si Leipin kay Raima, at sinabi sa kanya na isa rin siyang special magic user, at napakatalino sa kanyang sariling paraan. Ang iba pang crew ay pareho, at si Asagi sa tabi ni Leipin ay nagsimulang magpaliwanag tungkol sa mga Trents at kung paano haharapin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang mga Trents ay mga halimaw ng puno na kamukhang kamuka ng anumang iba pang puno, at kung hindi ka handa sa iyong sarili at hindi nakakadetect ng magic, hindi mo malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga normal na puno at Trent. Kaya ang lesson number 1 ay ang laging makakita ng magic kapag manghuhuli ng Trent. Ang pinakamabilis na paraan upang patayin sila ay ang mabilis na pagtanggal ng kanilang mukha, o pagpuputol ng bahagi sa ibaba ng kanilang mukha, na magre-resulta sa kanilang agarang kamatayan.
Pagkatapos ng paliwanag ay sumakay na silang lahat sa kariton para umalis. Sa wakas ay nakarating sila sa kagubatan, at ang lahat ay mukhang normal sa mata. Lumabas silang lahat at bumunot ng kanilang mga armas, dahan-dahang lumipat sa kagubatan. Itinuro ni Lei Pin ang isang puno at ipinaliwanag na naramdaman niya ang isang mahiwagang aura na nagmumula sa loob nito. At nang sinubukan ni Raima na makadetect ng magic, naramdaman din niya ang parehong aura na nagmumula sa loob ng puno. Agad na sumugod si Mia at ang babaeng leopard patungo sa puno, at siguradong ito ay isang trend at nagsimulang gamitin ang mga sanga nito upang labanan ang mga babae. Gayunpaman, si Mia ay mabilis gamit ang espada at nagagawang putulin ang mga sanga bago tamaan ang mukha ng trend, at patayin ito. Maingat na pinagmamasdan ni Raima ang iba pang mga mangangaso na pinapatay ang mga trends at sa wakas ay nagpa siya na humakbang, na nagtapos sa matagumpay na pagpatay sa kanyang unang trend. Sa tulong ng mga slime at mahusay na special magic ni Lei Pin, mabilis nitong sinisimulan ang pag-imbak ng patay na trend. At pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya silang magpahinga. Habang kumakain ng tanghalian sa mesa, napansin ni Raima ang isang lumilipad na slime at labis siyang na curious tungkol dito. Ipinaalam sa kanya ni Lei Pin na nakita niya na ito minsan, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanila. Nagtanong si Raima tungkol sa posibilidad na mahuli ito, at sa kanyang pagtataka, agad na ginamit ni Lei Pin ang kanyang special magic at sinunggaban ito. Ibinigay niya ito kay Raima bilang tanda ng mabuting kalooban, na mabilis na pinaamo ito at nagpas siyang gumawa ng karagdagang pananaliksik tungkol dito sa sandaling makabalik siya. Pagkatapos ng pahinga, nagpa siya silang manghuli ng ilang trend, at sa daan, bigla nilang naramdaman ang napakalakas na dark magic na nagmumula sa isa sa mga puno. Kinikilala ito ni Lei Pin bilang Grand Trend na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Kinarap nila ito sa pakikipaglaban, ngunit wala silang magawa dahil ang sanga ay pumuputok mula sa lupa at sa itaas, na patuloy na pumipigil sa kanila sa paggawa ng anuman. Mabilis na lumikha si Raimo ng isang semento sa harap nila, kaya ang mga sanga ay hindi maaaring magmula sa lupa, at ang iba ay nagsimulang sumugod patungo dito. Naghahagis sila ng mga palakol sa Trent, ngunit mayroon itong mga espesyal na katangian na kinakalawang ang bakal, at ginagawa itong walang silbi. Biglang may naalala si Raima at gumawa ng palakol na gawa sa hindi kinakalawang na asero. Inihagis niya ito sa Trent na sinubukang sirain ito ngunit nabigo. Mabilis na sumigaw si Raima sa iba upang makagambala sa puno, at iniabot sa kanila ang isang bangkos ng mga sandata na gawa sa hindi kinakalawang na asero, habang nagsimula siyang gumawa ng isang higanteng Morning Star na ginagamit niya sa pag-atake sa higanteng Trent, na pinatay ito. Upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang misyon, mayroon silang kapistahan sa gabi at manatili sa gabi para makauwi kinabukasan. Kinabukasan, nagsimula na silang bumiyahe pabalik sa bayan at tila medyo nag-aalala si Raima, dahil iniwan niya ang lahat ng gawaing paghahanda para sa mga empleyado ng kanyang tindahan, kahit na pista ay dapat silang magbakasyon. Napansin ito ni Mia at sinabi sa kanya na maaari siyang pumalit sa kanyang lugar at ihahatid ng iba sa kanila sa mga traders at haharapin ng guild. Tumanggi si Raima noong una, sinabi sa kanya na sasama siya sa kanila, ngunit pagkatapos nilang kumbansihin siya na magiging maayos sila, bumalik siya sa kanyang lugar kung saan nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang kanyang stall. Tinanong niya si Dulce tungkol sa pag-unlad, at sumagot siya na ang mga empleyado ni Penance ay napakahusay sa mga bagay na ito, at nagawa na nila ang kanilang stage sa loob ng 2 araw, at hindi lamang iyon, tumulong din sila sa paghahanda ng kanilang stall. Nagpagulat ito kay Raima dahil hindi niya maisip na may makagagawa ng ganito kalaking trabaho sa loob lamang ng 2 araw. Bumalik siya sa loob upang salubungin si Callum, na nagpakita sa kanya ng mga huling pagkain na pili para i-display sa festival, at si Raima ay napakasaya sa napili. Ngunit sinabi niya sa kanila na gusto niyang magdagdag ng isa pang pagkain, at nagtatapos sa paghahanda ng ilang tsaa para sa kanilang lahat. Ito ay isang instant hit, at lahat sila ay sumang-ayon na dapat itong ipakita sa pagdiriwang. Pumunta siya sa labas at tumakbo kay Serge, na nagsabi sa kanya na handa na ang prototype at ipinakita ito kay Raima. Pinatugtog ni Raima ang music box, at isang malambot at magandang tunog ang bumungad mula rito, na umaagos sa perpektong melody at isang kamanghamanghang tunog. Mukhang tuwang-tuwa si Raima sa natapos na produkto at binati niya ito kay Serge. Kinabukasan, nasa labas siya malapit sa mineshaft at nagsimulang makipaglaro sa lumilipad na slime, at napagtanto na mayroon silang kakayahan na mabilis na dumami sa isang grupo ng mga slime, at maaaring magsama-sama sa isa. Habang nakikipaglaro sa kanila, biglang lumipad ang isang malaking dragon sa ibabaw niya, at tumangala siya ng mapansing nakasakay dito si Piro. Mabilis niyang sinundan sila at binati si Piro, na nagulat nang makitang naghihintay si Raimo dahil gusto niyang sorpresahin si Raimo sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya ng random. Ipinaliwanag niya na isang tao mula sa kanyang bayan na nais ng isang urgent na pagpapadala ng ilang mga produkto, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang ihatid ito. Gayunpaman, bago niya maipaliwanag, dumating si Asoji sa lugar na may dalang kariton, sinabi sa kanila na siya ang nag-order ng package, at naglalaman ito ng isang bangkos ng miso at toyo, na gusto niyang ibenta sa pagdiriwang.
Pagkatapos ay ibinalik niya ang mga ito sa kanyang lugar kung saan gumawa siya ng ilang tempura at rice ball para matikman nila, at lahat ay sumang-ayon na ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam sila sa isa't isa at nangakong bibisita sa mga stall ng isa't isa bago bumalik sa kani-kanilang lugar, para matulog ng mahimbing bago ang pista bukas. Sa wakas, dumating ang araw ng pagdiriwang at lahat ay labis na nasa sabik tungkol dito. Pumunta muna si Raima upang tingnan ang stall ni Namiya at Asaji, at nakitang naghahanda na sila para simulan ang pagbibenta ng kanilang miso soup at rice ball sa lahat. Pagkatapos ay sumulong siya at nakita niya si Penance sa harap ng stall, tumutugtog ng alto, at sa surprise ni Raima, lumabas na sinusubukan ni Penance na i-promote ang music box ni Raima, kung saan si Serge ay nagdagdag ng bagong feature. Ngayon ang music box ay maaaring kopyahin ang anumang musika na naririnig nito at ito ay tila isang malaking tagumpay. Sumagot si Serge na sikat ang music box kaya naibenta na ang kanilang base amount, at nagpadala na sila ng higit pa para sa mass production. Pagkatapos ay lumipat si Raima patungo sa kanyang stall, at nagulat na makita itong puno ng mga customer, nag-order ng tsaa at iba pang pagkain. Mabilis siyang pumasok sa loob at sinimulang tulungan silang gumawa at maghain ng pagkain. Ang tsaa at ang vegetable stir fries ay mukhang mahusay na natanggap, at para mas mabilis na magprito, ginagamit ni Raima ang kanyang metal na slime para gawing vegetable shredder, na sinimulang gamitin ng kanyang mga empleyado para gutiin ang lahat ng gulay ng napakabilis. Sa wakas ay nagpa siya siyang magpahinga at magpatuloy upang tuklasin ang mga kasiyahan. Muli siyang napadpad sa tindahan ni Mia at bumili ng isang bangkos ng rice balls at ilang miso soup. Masarap ang lasa, at mukhang masaya si Namiya at Asagi sa stall nila. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, narinig niya ang isang bata na umiiyak sa gilid, at pumunta siya upang suriin. Naligaw pala ang bata at hindi na mahanap ang kanyang ina. Mabilis na tiniyak ni Raima sa bata na makikita nila ang kanyang ina, na nagpatigil sa pagiyak at pagkatapos ay lumibot sila sa buong festival, hinahanap ang kanyang ina. Sa wakas, nakahanap siya ng istasyon ng pulisya at pumasok sa loob upang iulat ang nawawalang bata, ngunit nagulat siya nang makitang nandoon na ang ina ng bata, umiyak ang kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak sa sandaling makita niya ito at ang bata at ang ina ay nagsimulang umiyak sa tuwa. Pareho silang nagpasalamat kay Raima at nagpaalam. Sa wakas ay bumagsak ang gabi, at dumating ang oras ng pagtatanghal. Una, ang grupo ni Penance ay gumaganap ng isang magandang sword dance pagkatapos ay lahat sila ay nagpahinga sandali at may makakain. Habang kumakain sila, naalala ni Asoji na tumugtog si Raima ng isang instrumento na hindi pa nila nakikita noong mga panahong sinusubukan niyang hulihin ang mga limber bird, at napagtanto ni Raima na gitara ang kanilang tinutukoy. Nakikiusap silang tumugtog ng gitara, pumayag naman siya. Nakikilahok din siya sa sword dance show, at pagkatapos ay tumugtog ng kanyang gitara na nakabighani sa buong madla sa maganda at kakaibang melody na ito. Sa wakas, natapos ang kasiyahan at bumalik si Raima sa bahay para matulog at maghanda para sa mga susunod na araw. Dito nagtatapos ang season 2 ng anime na ito. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito.